Mom, please. Ayoko pong makasal. Ayoko pong matali. Tumigil ka na, Luna. Kailangan mo makasal dahil sa tradisyon ng ating angkan. Nasa tapat na sila ng simbahan habang patuloy sa pagsasalita si Luna. Nakagown na siya at napakaganda niya sa trahe di bodang napili ng kanilang designer. Ngunit kahit siguro may gold pa ang palamuti na suot niya, hindi pa rin siya sasaya. Lalo na at ang pakakasalan niya ay hindi pa nga niya nakikita kung anong mukha nito o anong klaseng tao ba ito. Ang sabi lang ng mga magulang niya ay kailangan niya makasal. Hindi siya pinapili, walang pagpipilian. Kung sa ibang babae ay isa sa pinakamasayang okasyon ng buhay ang magpakasal, pero sa kanya ay kabaliktaran, galit at pagkaawa sa sarili ang nararamdaman niya ng mga oras na yun. Sige na, pumasok ka na sa simbahan at itong tatandaan mo, Luna. Huwag na huwag mo kaming ipapahiya ng ama mo dahil itatakwil ka namin kapag ginawa mo yun. Banta ng kanyang ina habang nasa tabi niya. Let's go, anak! Ang daddy niya naman na iyon na humawak sa kabilang braso niya. Hindi ito umiimik, kabaliktaran ng asawa nito. Dad, please, tulungan niyo ko. Halata ang lungkot sa mga mata nang sumulyap siya sa kanyang ama. Ngunit wala ring magagawa si Arman kundi ang sumunod na lamang sa Agos dahil wala itong magagawa kapag babae na ang nagdesisyon. Yumuko ang kanyang daddy kaya tumulo ang luha niya na kanina pang sumisilay sa kanyang mga mata. Wala siyang pakailam kahit masira ang kanyang makeup. Mas gusto niya ngayon dahil baka sa paraang yun umatras na ang lalaking pakakasalan niya o kung sino man yun. Nananalangin talaga siya na sana hindi matanda o bungi ang mapapangasawa o hindi kaya gurang na malapit ng mamatay. Maganda sana kapag namatay sa harap ng altar, mas mabuti yun. Pero kung mas matatag pa sa monghe, Diyos na mahabagin, baka magbigti na lang siya. Maraming mga tao ang nasa loob ng simbahan. Nakangiti ang lahat. Akala nila ay napakasaya niya dahil ikakasal na. Pero hindi pala, kabaliktaran sa iniisip ng mga ito ang nararamdaman niya. Diyos ko, kung kukunin mo ko sana ngayon na lang po. Isip niya, nang bumitaw ang ama at ina niya sa kanya, humalik pa ang mga ito sa kanyang pisngi bago bumalik sa upuan. Umayos siya ng tayo. Kanina kasi ay nakayuko siya habang papalapit sa altar. Umaasa naman kasi siya na nasa magkabilang gilid ang mga magulang. Ngunit ngayong siya na lang ang maglalakad ay tumingin na siya ng diretso patungo sa altar na may 7 metro pa siguro ang layo mula sa kinatatayuan niya. Ngunit nang tumingin siya sa altar kung saan nakatayo ang groom niya, ganun na lamang ang gulat niya nang makita ang dalawang lalaki ron. Ang isa ay naka-black suit, gayong ang isa naman ay mas matangkad sa katabi nito at puti ang kasuotan. Napakagwapo nito, dahilan para sandali siyang maistatwa. Wala kasi talaga siyang ideya sa lahat. Ang mga magulang niya ang nagset ng lahat. Siya ay binihisan lamang ng sapilitan at heto na nga, narito siya nang wala siyang kaalam-alam. Tila yata nabunutan ng tinik ang lalamunan niya nang makita ang gwapong mukha ng kanyang mapapangasawa. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin talaga siya sang-ayon sa mga nangyayari. Masyadong napakabilis na mga pangyayari. Kahapon inasam mo lang siya habang nagsashopping, tapos ngayon narito na siya. Paano ba siya napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit ba may mga magulang na ipagkakanulo ang anak para lang sa isang tradisyong kinalakihan ng mga ito? Millennials na ang mundo, pero ang utak ng mga magulang niya ay natigil sa taong 1960s para namang ipinambayad pala ang labas niya dito. Dahil sa mga nakikita niya at observation niya ay may mga businessman and woman ang kalimitang bisita sa kasal. Hanggang sa magsalita ang pare ay lutang ang dalaga. Niwala nga yata siyang narinig o naintindihan sa lahat ng mga sinabi ng pare. Ang pinakahuli lang niyang narinig ay yung "You may now kiss the bride." Nanlalamig siya nang marinig iyon. Lalo siyang kinabahan nang lumapit ang gwapong lalaki at walang ano-ano na hinalikahan ng kanyang labi. Diyos me, first kiss niya yun. Niwala pang nakalik sa kanya sa tanang buhay niya. Tapos, ito pang istrangherong ito ang nakakuha nun. Natigil lamang siya sa pag-iisip nang magpalakpakan ng mga tao sa loob ng simbahan. Wala na. Tali na siya sa taong hindi niya naman kilala. Paano na siya ngayon? Dito, iyahagis mo dito. Luna, dito sa akin. Mga pinsan at kakilala ng pamilya ang nasa tapat ng simbahan habang naghihintay na ihagis niya ang bouquet of flowers na kanyang hawak. Pero bigla niya iyong tinapon sa basurahan sa gilid ng simbahan at nagmarcha patungo sa puting sasakyan na para sa kanya. Sumimangot tuloy ang mga excited na abay.
Ano bang magagawa nila kung ayaw niyang ihagis? Sana, kung ginusto niya itong kasal, baka maging masaya pa siya at gawin niya ang gusto ng mga kadalagahan. Luna, anong ginagawa mo? Ang ina niya ang humawak sa braso niya. Itanong niyo ho yan sa sarili niyo, ma'am. O baka mas magandang sabihing, ma'am. Kasi kung ina ko kayo, hindi niyo to gagawin sa akin. Abat, sige ma'am, subukan mo. Nang utusan ko yung driver ng kotseng ito na ihulog ako sa tulay mamaya, huwag niyo ho kung susubukan dahil alam kong impyerno din ang mapupuntahan ko matapos nito. Bulong niya bago tinalikuran ng ina na natunganga na lang sa mga binitiwan niyang salita. Wow, ang swerte-swerte mo naman girl. Ikaw ang pinakasala ni Mr. Handsome Lucas. Kinikilig na tura ng kaibigan niyang si Lily. Si Lily ang maid of honor niya pero hindi niya ito napansin kanina. Siguro ay talagang lutang siya at kahit ang kaibigan niya ay hindi niya nakita o napansin man lang. Matapos nila sa simbahan ay sa reception na ang tungo ng lahat. Sa isang kilala at sikat na hotel sa Manila iyon idinaos. Pero kahit gaano pa kaganda ang hotel o ng mga nakahain, wala siyang gana. Kaya nga nagbihis na siya agad at dinerecho sa basurahan ang gown na sinuot niya. Sino ba naman ang nanaising itago ang gown niyang yun kung wala namang kwenta ang kasal? Hanggang ngayon ay tuliro pa rin siya. Para nga siyang manikang debattery na susunod lang o gagalaw kapag inutusan. Mas malala pa yata siya sa robot nito. Pwede ba Lily, tigilan mo muna ako, okay? At huwag kang kinikilig dyan. Kung gusto mo, magpalit na lang tayo ng katawan. Total, gustong gusto mo naman ng Lucas the Spider na yun. Natampal ng babae ang sariling bibig. Kahit kailan ay maldita itong si Luna. Palaban talaga. Pero walang nagawa sa sariling kasal. Paano ba naman ang panakot ng ina ay mawawalan daw ng mana ang dalaga at itatakwil pa? How's that? Para tuloy nagtapon ng basura ang mga magulang niya. At dahil sa luho niya, kaya heto, nagtitiis at nagmumukmuk sa loob ng hotel room samantala ang lahat ng guests ay nagkakasiyahan sa ibaba ng gusaling ito. Grabe ka naman, nagwapuhan lang naman ako eh. Umari ko ang kilay niya na tila hindi nagustuhan ang sagot nito. Lily, lumabas ka na lang kaya muna. Gusto ko makapag-isip. Pwede ba? At hanggat naririto ka, hindi ko talaga magagawa yun. Sige na nga lang, sinasamahan lang naman kita sa kalungkutan mo eh. Pero sige, lalabas na lang ako. Total, hindi mo na ako friend. Humina ang tinig nito at halatang nagdadrama. Ganito kasi talaga si Lily, pero memorize na siya ng dalaga. Lily, get out. Huwag mo kong daanin sa imut-imut dahil wala akong oras. Lumakas ang tinig niya, imbis na aluin ang babae, kaya't kumaripas ang kaibigan niya para lumabas ng silid na yun. Ngunit pagbukas nito ng pintuan, ay halos maihi ito sa sobrang kilig na hindi na nga maitago. Napahiyaw ito ng mahina at nang marinig niya iyon, lumingon siya sa dako ng pintong nakabukas. Hi Lucas, and bye also, sige ha, huwag niyong sobrahan, dahan-dahanin niyo lang, okay? Lily! Naibato pa niya ang isang pares ng takong sa pintuan at mabuti na lamang nasalo ito ng lalaki. Wala siyang pakialam kung sino ang matamaan, basta nang gigigil talaga siya sa kabastusan ng kaibigan. Narinig pa niyang humalakhak si Lily bago tuluyang umalis. You need to go downstairs. Hinahanap ka ni Dad at ng mga bisita. Ngayon lang niya narinig ang boses ng taong ito at in fairness, ang macho ng dating at ang lambing ng tono. Napayuko tuloy siya dahil sa nararamdamang kakaiba pero pinilit niyang itago dahil bakit siya magkakagusto sa taong to? Eh, boses lang naman yun. Ano siya? High school? Sige. Sagot niya na lamang para hindi na humaba ang usapan. Tumalikod ang lalaki at isinara ang pintuan. Ang daling kausap. Ayos ha. Aniya matapos makalabas at maisara nito ang pinto ng silid niya. Ano ko, Hilo? Nagpakasal na nga, diba? Tapos kailangan pang dumalo sa reception? Kalukuhan. Napasubsob siya sa unan habang bumubulong. Nakadress na siya. Ang gown niyang suot ay na-issuot niya na sa basurahan. Aanihin niya yun eh alam niyang hindi siya masaya sa araw sana ng pangarap niyang kasal. Luna, kanina ka pa hinihintay ng mga ninong at ninang ninyo sa kasal ni Lucas. Bakit naririto ka pa? Ang sabi mo iihi ka lang pero narito ka't nakahilata. Samantalang ang asawa mo ay naroon habang nagpapaliwanag kung bakit wala ka. Umuusok na usal ng ina niyang si Helga. Pumasok na lang itong basta-basta at nagtatatalak na parang inahing manok na inagawan ng itlog. Bakit hindi kaya kayo ang mag-entertain doon ni Dad? Total, kayo naman na nagplano nito, diba? Pwede rin na isuot mo yung trahedibuhan na nasa basurahan. Tapos, ikaw na lang ang magpanggap na bride, ma'am.
Total, gustong-gusto mo namang... Ngunit natigil ang pagsasalita niya nang sampalin siya nito sa pisngi. Parang may umugong sa kaliwang tenga niya o baka nabasag na yung eardrum niya dahil sa lakas ng sampal na yun. Masaya ka na, ma'am? Sige, isa pa po. Dito naman sa kabila. Para naman pantay ang pagkabingi ko at pamamaga ng pisngi ko bukas. Nakakahiya naman kasi sa inyo eh. O kung gusto nyo naman, patayin nyo na lang ako. Natigilan ang ina niya at halatang nabigla ito sa ginawa niya. Anak, sorry, hindi ko sinasadya. Ayos lang, ma. Manhid naman na ako eh. Luna Iha, please, I'm so... Ma, kung pwede kahit ngayon lang, pwede ba tigilan nyo na muna ako? Lalabas ho ako kaya sige na mauna na kayo. Pinilit niyang patatagin ng sarili dahil baka maluha siya kapag hindi niya ginawa yun. Oo, may pagkabruha siya pero ang totoo ay isa lang naman siyang mahinang babae na sunod-sunuran sa mga magulang. Sa labas ay palaban siya pero sa loob masyado siyang mahina at marupok. Ang ipinapakita niya ay ang kabaliktaran kung ano ang totoong siya dahil ayaw niyang kawaan ng iba. Ayaw niya makisimpat siya ang iba kung ano ang tunay niyang saloobin. Naupo siya sa kama nang lumabas ang kanyang ina at nang lumapat ang pinto, doon lang sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Mabuting siya lang ang nakakaalam sa nararamdaman niya kaysa naman kaawaan siya ng ibang tao. Thank you for coming, Aniya, sa mga bisitang nagpapaalam. Napakaganda ng asawa mo, Lucas. Ngunit natigilan siya nang magsalita ang isa sa mga guest ron. Tumingin siya bigla sa dako kung saan nakatutok ang mga mata nito. At doon ay nakita niya ang babaeng nakadress hanggang sakong, light brown ang kulay ng kasuotan nito na nagpatinggad palalo sa kaputian ng babaeng palapit. Nakalugay ang mahaba at bagsak nitong buhok, naka-make up ng manipis na mas kinaganda pa nito lalo. Natulala siya ng saglit. Mr. Corpus, mabutit nakarating kayo. Thank you for coming. Doon lamang siya napukaw nang makita ang ina ni Luna at ama nitong nakipagkamay sa bisita. Ngunit kahit ganun, hindi pa rin maalis ang titig niya sa babae. Nandito na pala siya. Muling saad ng ginang. Napakaganda ng anak mo, Mrs. Montemayor. Manang-mana sa'yo. Narinig niya ang usapan, ngunit hindi siya sumabat dahil nakafocus ang kanyang atensyon sa babaeng nasa tabi. Nakayuko ito habang nasa likod ang mga kamay. Nang tumalikod ang bisita, tumingin ang ina nito sa babae. Huwag mo sana kaming ipapahiya, anak. Naibulong pa nito. Ngunit walang sagot mula rito. Lucas, ikaw nang bahala sa anak ko. Tumango siya na may seryosong muka, kaya ngumiti ang ginang. Kumapit ka sa asawa mo, huwag mo ipalat ang hindi ka masaya. Ang ina pa nito ang kumuha sa kamay ng babae at pinahawak sa kanyang braso. Ganyan, sige ngumiti ka. Muli pang sabi nito bago tumalikod habang nakakapit sa braso ng asawa na siyang ama ni Luna. Akma niyang hihilahin ang kamay nang madini yung hawakan ni Lucas ng kaliwang palad. Gawin mo na lang para hindi ka masaktan ulit ng mamo. Napaiwas siya ng tingin, mukhang nahalata pa rin ito ang pamumula ng pisngi niya kahit pinahiran niya na iyon ng makapal na make-up. Sige, ilabas niyo na ang mga maletang yan. Nagulat si Luna ng pagpasok niya ng kanilang bahay. May limang mga maletang nilalabas ang tatlong mga kasambahay. Kakagaling niya lamang sa mall upang bumili ng mga skincare products dahil naubusan na siya. Ngunit pagpasok niya ng main door ay nabangga pa niya ang isa sa mga katulong na may dalang maleta habang ang mami niya nakatingin lang sa mga ito at panay ang utos. Nanay Lota, kanino ho yan? Kinakabahang tanong niya sa matandang naging yaya niya ng 20 years ng kanyang buhay. Tumingin ito sa kanyang mga mata na may lungkot ang muka. Luna Iha, mga gamit mo ito, kailangan mo nang... Lota, dalhin nyo na yan sa kotse. Ngunit pinigilan ng kanyang ina na matuloy ang matanda sa sasabihin. Opo ma'am, ani na lamang nito at pilit siyang initian. Lumapit siya sa kanyang ina. Kinakabahan siya, ngunit hindi siya nagpahalata. Kanino yung mga maletang ito ma? Diretsahang tanong niya. Iha, lilipat ka na ng bahay. Dahil kasal ka na at may asawa ka na kaya dapat lang to. Tama na yung isang araw na dito ka natulog. Pinagbigyan kita o ng asawa mo pero ngayon, kailangan mo nang umuwi sa bago mong bahay. Sa bahay niyo ni Lucas. What? Halos lumuwa ang mata niya sa gulat. Huwag ka nang makipagtalo dahil ito ang nararapat. Pagsisilbihan mo yung asawa mo kaya kailangan mo nang umuwi sa bahay na binili nito para sa inyong dalawa. Ipinakasal niyo ako ng sapilitan. Tapos ngayon, pinalalayas niyo na ako sa bahay na ito? Anong klase kayo mga magulang? Ina pa ba kayong maituturing sa ginagawa niyo sa akin?
hindi nyo man lang iniisip ang kaligayahan ng anak nyo. Inuunan nyo yung tradisyon nyo. Luna, ayusin mo nga yung pananalita mo. Pwes, ayusin nyo rin yung pagiging ina nyo. Luna! Ngunit mabilis siyang humakbang paakyat ng hagdan patungo sa kwarto niya sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Wala na yata siyang ibang pagpipilian ngayon dahil kahit ano pang sabihin niya sa kanyang ina ay sarado na yung isip nito. Tinawagan niya ang ama ngunit buntong hininga na lamang ang sagot nito sa kanya. Wala na siyang ibang kakampi kundi ang sarili lamang. Napaupo siya sa kama at kagaya ng dati, muli na namang umagos ang masaganang luha mula sa mga mata niya. Wala na siyang kakampi, walang tutulong para makataka siya sa masilimo at nakapalarang kanyang kinasasadlakan ngayon. Hagulgol ang pumuno sa apat na sulok ng kanyang silid. Yun lang sa ngayon ang tanging magagawa niya. Pero nang dahil sa katok at boses na nanggagaling sa labas ng kanyang silid, bigla niyang pinahid ang mga luha at napaayos ng upo. Iha, ayos ka lang ba? Ang yaya niyang si Lota ang bumungad mula ron. Nay, paano na ho ako na to? Garalgal na tinig niya nang makalapit ang matanda sa harapan niya. Si Manang Lota ang nakakakilala sa kanya higit sa lahat dahil simula nang isilang siya sa mundo ay si Manang Lota na ang kasama niya hanggang sa mga oras na ito. At kung papipiliin sa ina niya o sa Nanay Lota niya, sigurado siyang si Nanay Lota niya ang pipiliin niya dahil mas naging ina pa ang matandang ito kaysa sa tunay niyang mami. Sa lahat ng bagay, si Manang Lota ang nasa tabi niya. Noong nanalo siya sa contest nung grade 3 siya, si Nanay Lota niya ang naroroon nung graduation at lahat ng awards at honors niya. Si Nanay Lota ang umakyat noong nagkaroon siya ng unang dalaw. Takot na takot siya noon, akala niya mamamatay na siya. Si Nanay Lota niya ang nagpaintindi sa kanya ng lahat kapag may nangaaway sa kanya noong first year. Si Nanay Lota ang pumupunta sa school para ireklamo sa guidance ang mga nangyayari. Sa lahat ng mga masasaya at malungkot na bahagi ng buhay niya, si Nanay Lota niya ang tanging kasama niya. Nasaan ang mga magulang niya? Abala sila sa pagpapayaman at pagpapalago ng kanilang negosyo. Kinalimutan ng mga ito na may anak silang kailangan ng kalinga ng isang magulang, kaya hindi siya pwedeng sisihin ng kahit na sino kung may sabato ang puso niya sa ina at ama dahil ang mga magulang niya ang may kasalanan kung bakit siya naging ganito. Huwag kang mag-alala, sasama ako sa iyo. Nabuhayan ang loob niyang tumingin sa matandang humahagod sa kanyang likuran. Talaga, Nay? Tumango ang matanda, ngumiti pa upang kahit papaano maging panatag siya. Huwag ka nang umiyak, sasamahan kita sa bago mong bahay. Huwag kang mag-alala, iha, hindi kita pababayaan kaya sige na tumahan ka na. Masisira ang mukha mong yan, kumakapal pa naman ang eyebags mo sa tuwing umiiyak ka. Nayakap niya ang kanyang yaya. Salamat, at meron siyang kagaya ng Nanay Lota niya na laging nagpapalakas ng loob niya. Pumayag o sa hindi, kailangan niya pa rin sundin ang kanyang ina kaya napilitan na lamang siyang sumunod. Huwag kang mag-alala, iha, narito ako. Tatagan mo yung loob mo. Sigurado akong mabait si Lucas na asawa mo. Kaya sana, bigyan mo siya ng pagkakataong ipakita at iparamdam iyon sa'yo. Hindi na siya sumagot dahil mas pinili niyang ituon ang atensyon sa labas ng bintana ng kotse na sinasakyan nila patungo sa bahay raw para sa kanila ni Lucas. Hindi niya alam pero kinakabahan talaga siya, natatakot at the same time. Siguro dahil magsisimula na siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Sana ay hindi maging impyerno ang buhay niya sa lalaking yun. Nandito na po tayo, ma'am. Napukaw ang pag-iisip niya nang tumigil ang kotse sa tapat ng mataas na gate. Kita ang loob nun at nalula siya sa laki ng bahay o mas magandang sabihing mansyon. Nakatayo lang siya sa tapat nun habang ang driver, si Manang Lota at isang guard ng bahay ang nagtulong-tulong upang maipasok sa loob ng mansyon ang mga maleta niya. May tatlong mga kasambahay ang lumabas at lumapit sa kanya. Good morning, ma'am. Pumasok na po kayo. Hinihintay po kayo ni Sir Lucas sa loob. Ngunit hindi siya nagsalita. Sinulya pa niya lang ang babaeng nagsalita. Naka-uniform ang mga ito, bistidang hanggang tuhod. May headband pang terno ang suot nila. Puti at may halong dark blue ang kulay ng kasuotan ng mga ito. Ako po si Melody at sila si Messi at Mesty. Halata mga bata pa. Maganda si Melody. Ang problema lang, parang hindi yata alam kung anong uri ang trabaho nito. Kung kasambahay ba talaga o pokpok sa bar, halos kumawala kasi sa suot na dress ang malulusog nitong dibdib. Hindi ba ito naaasiwa sa pagpapalabas ng cleavage? Yung Mesty ay may katabaan, sakto lang ang mukha na hindi naman masyadong kairita.
Si Messi ay sakto lang ang pangalan sa klase ng ayos nito. Para kasing hindi marunong magsuklay, magkasing tangkad lang ang tatlo. Humakbang siya papasok, naiinis, ngunit hindi pinapahalata. Kahit kasi salubungin siya ng Lucas sa labas, eh hindi man lang nagawa. Ano ba yung aasahan niya? Kasal lang naman sila, yun lang yun. Iha, dumiretso ka na sa dining. Mukhang naghanda ang asawa mo ng pagkain. Ako nang mag-aayos ng mga gamit mo. Sinulyapan niya si Manang Lota. Sige, Nay. Pilit niyang wika. Ang ganda ng kabuuan ng bahay. Halatang mamahali ng lahat ng mga gamit para tuloy siyang nasa isang fairy tale story. Dito po, ma'am. Hindi siya sumagot at tuloy lang sa pagsunod sa nagsasalita habang ginigiya siya sa dining area. Sit down. At kayo, pwede na kayong bumalik sa mga trabaho niyo. Baritonong tinig ang nagpatibok ng puso niya. May mahabang lamesa at may six-seaters bawat gilid nun. Sa dulo ito nakaupo na animoy hari. Umupo siya sa ikaapat na upuan sa kaliwang bahagi ng lamesa. Ngunit kumunot ang noon ng lalaki na tila hindi nagustuhan ang kanyang pwesto. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Hinawakan ang palad niya at hinila ng mahina ang kamay niya dahilan para sumunod siya ng tahimik. Always remember, sweetie. Kailangan, lagi kang nasa tabi ko. Dahil asawa mo ko't asawa kita. Kung anong meron ako, sa'yo rin. At ikaw, akin ka na simula ngayon. Halos manlamig ang buo niyang katawan dahil sa bulong nito at pasimpleng pagdampi ng labi nito sa gilid ng kanyang tenga. Maganda nga pero hindi naman marunong magluto at maglinis. Siguro pati paliligo, inaasa ng babaeng yun sa yaya niya. Kasabay ng tawanan ng tatlong mga kasambahay habang nasa kusina, si Luna ang tinutukoy ni Melody na siyang leader-lideran sa pambubuli kay Luna. Sa tuwing tatalikod ang babae ay hindi magkanda mayaw sa kakachismis ang mga ito sa amo nila. True yan, Mel. Biruin mo hanggang dito ba naman kasama niya ang yaya? Wika naman ni Messi na naghihiwa ng mga gulay para sa hapunan. Mag-aalas-5 na ng hapon pero hindi pa rin nalabas ng kwarto si Luna. Simula kaninang tanghali matapos ng lunch, pumasok na ito at hindi na muling lumabas. Si Lucas ay abala sa ginagawa nito at naroon naman sa library na ginagawa nitong opisina sa tuwing nasa bahay. Kamusta kayo rito? Hindi ba nagsasawa ang mga bibig nyo sa paninira sa ibang tao? Itatanong ko sana sa inyo mga ining kung pati ba ang pakikialam sa buhay ng iba ay kasama sa trabaho ninyo o kung may sahod ba kayo natatanggap? Nakangiting bumulaga si Manang Lota sa likod ng mga babaeng todo ang halakakan. Natahimik ang lahat ng magsalita ito. Manang, ano ho kasi may kaibigan nitong si Missy na... Sa susunod, wag na ninyong pag-uusapan ng iba. Lalo na't wala naman kayong alam sa pinagdadaanan ng isang tao. Kung ako sa inyo, ituon nyo ang inyong atensyon sa trabaho at hindi sa iba. Dahil baka isang araw, makita na lang kayo nakanganga at nasa loob na ng basurahan. Ngumisi si Manang Lota, kahit napalunok ang mga ito bago bumalik sa mga ginagawa nila. Wala ring sumagot ni isa. Tila biglang umurong ang dila ng mga pilingerang mga babae. Napangisi tuloy ng pilyo ang matanda. Pinababalik na siya sa bahay ng mga magulang ng alaga niya. Aalis na nga sana siya, pero mukhang bukas na lang dahil sa mga kasambahay ng mga chismosa. Kailangan niyang turuan muna si Luna kung paano gumawa sa loob ng bahay upang kahit papaano hindi ito pagtawanan ng mga kasambahay. Nakatayo siya sa teres ng silid na yun. Hindi sila magkasama sa isang silid ni Lucas dahil siya mismo ang pumili na sa guest room na lang siya mamamalagi. Makailang ulit siyang bumuntong hininga sa tuwing iihip ng malamig na hangin, tila ramdam niyang nanunuot sa kaibuturan niya ang lamig ng hangin, kaya bago pa siya maging tuod doon, minabuti niyang isarado na lamang ang teres matapos makapasok sa loob ng silid niya. Naghanap siya ng mapaglilibangan na hindi lalabas ng silid. Naghalungkat na rin ang mababasa sa drawer sa tabi ng kama. May mga ilang aklat doon, pero ayaw niya ng mga ganun. 50 Shades series, Twilight at Dark Knight ang mga paborito niyang basahin. Ang paborito niyang author ay si Nicholas Spark. Ang gaganda ng mga akda ng writer na yun, pero hindi siya kumpleto ng mga series. Natigilan lang siya sa paghahalungkat nang may kumatok sa pintuan, kaya tumayo siya at binuksan yun. Nakalak kasi siyempre para makasigurado siyang hindi agad-agad makakapasok si Lucas. O Nay, akala ko po umuwi na kayo. Kanina pa nagpaalam si Manang Lota sa kanya, kaya nagtaka siya kung bakit naririto pa ito gayong maggagabi na. Iha, gusto mo bang turuan kitang magluto? Naguguluhan siya sa tanong nito. Eh bakit ho?
Marunong naman po kong magsaing sa rice cooker at magprito ng hotdog. Isa pa ho, ang dami naman pong maids dito, kaya kahit hindi ako gumalaw ay ayos lang siguro yun. Alam mo kasi iha, asawa ka ng president ng Santiago's Corps, kaya dapat alam mo yung lahat. Napatawa siya ng mahina. Si Lucas ho, president? Hindi mo ba yun alam? Si Lucas Santiago na asawa mo ngayon ang president and CEO ng company nila. Natigilan siya at hindi rin makapaniwala. Bakit ba kasi hindi niya inalam? Aanga-anga tuloy siya ngayon sa mga impormasyon. Buti pa si Manang Lotay alam yun. Sige ho, magsisearch na lang ako sa YouTube. Madali lang naman po yun. Ano yun? Kunot noong tanong ng matanda. Ah, basta nay. Ayaw niyang magpaturo. Alam naman kasi niya ang mga ganong bagay. 20 years old na siya at kahit mayaman sila at kahit may mga kasambahay, nagluluto rin naman siya, lalo na tuwing madaling araw at kapag siya ay nagugutom. Kinabukasan na umuwi si Manang Lota, kaya heto at siya lamang mag-isa. Tamad siyang bumaba upang mag-breakfast. Mag-aalas 7 na ng umaga at pinatawag na siya ni Lucas para sa agahan. Good morning! Baritonong boses ni Lucas ang agad na bumungad sa kanya. Good morning din! Mahinang sagot niya. Hindi niya alam kung narinig ba iyon ng lalaki. Kinakabahan kasi siya na parang kinikilig. Ewan, basta kapag nakita niya ang taong ito ay natatamimi na siya agad. What's wrong? Pinagmasdan lang kasi niya ang mga nakahain. Wala bang kape? Mas gusto ko sana yung kaping barakot pandesal. Nahihiya niyang wika. Sandali po ma'am, ikukuha po kita. Si Melody ang tumalikod upang kumuha ng mga gusto niya. Hindi ka ba kumakain sa umaga? Umiling siya rito. Kaya pala, nakangiting tugon nito na para tuloy na iinsulto siya sa boses at titig nito. Hindi naman siya skinny o butot balat, sadyang ayaw niya lang tumaba, kaya tinapay lamang siya sa umaga. Eto po ma'am, salamat Mel, kain kayo. Pag-abot niya ng mga iyon, ay niyaya niya ang mga tatlong kasambahay na kumain na rin. Nagulat pa si Lucas, ngunit hindi niya yun pinansin. Hindi na po ma'am, mamaya na po kami. Pilit ng ngiti ang pinakawalan ng tatlo bago tumalikod patungo sa kusina. Nagugulat na lang si Lucas habang pinagmamasdan niya si Luna habang sinasawsaw ang pandesal sa kape. Hindi kasi niya akalain ganito ang mapapangasawa. O bakit? Napaayos siya ng upo nang magtanong ang babae. Ah, wala. Nagtataka ka no? Hindi porkit mayaman ay kagaya mo na ang kinakain. Gusto ko ng simpleng pagkain, kaya pagpasensyahan mo na yung alien mong asawa. Numbiti pa ito habang sarap na sarap sa kinakain. Matapos ng almusal, bumalik siya sa kwarto niya. Magkatabi lang ang master's bedroom at ang guest room kung nasaan siya ngayon. Kanina pa siya nanonood ng TV pero parang wala roon ang isip niya. Nasa mga aklat sa library ni Lucas ang atensyon niya. Nang dumaan kasi siya kanina ay nakabukas ang pinto ng library at kita niya ang sandamakmak na aklat. Gusto niyang pumunta roon pero nandoon si Lucas. Ihiram lang naman ako at ibabalik ko rin. Palakad-lakad at hindi siya mapakali habang pabalik-balik sa harapan ng kama. Nakabukas ang TV pero hindi siya nanonood. Sige na nga, isa lang. Baka meron dong 50 Shades. Sana meron. Nagdesisyon siyang katukin ang library ni Lucas. Kinakabahan pa siya. Baka kasi magalit ito. Mukhang nag-uopisina ang lalaki sa loob. Kamin! Kumabog ang puso niya nang humakbang papasok ng kwartong yun. Yes? Inilapag nito ang ballpen na hawak at hinarap siya. Ano kasi, pwede bang humiram ng aklat? Nahihiya pa niyang wika. Sure, pili ka na lamang dyan. Salamat! Excited niyang tinungo ang mga aklat sa unahan. Mataas ang lagay ng mga aklat at punong-puno iyon ng mga encyclopedia, dictionary at iba pa. Wala man lang mga... Why? Natigilan kasi siya. Mga encyclopedia naman kasi to. Wala ka bang Twilight, 50 Shades, or aklat ni Nicholas? Pambabae ang mga yun, kaya bakit ako maglalagay ng ganun sa library ko? Napakunot ang noo niya at humaba rin ang uso. Napansin iyon ni Lucas, kaya naman, yun ba yung mga aklat na gusto mo? Tumango siya habang busangot ang muka. Kinuha nito ang cellphone sa ibabaw ng working table at may kung sinong tineks. Hinayaan na lamang niya tumalikod na may laglag na mga balikat. Umasa pa naman siya at na-excite, ngunit wala naman palang aklat na ganoon sa library. Akmang lalabas na siya nang tawagin siya ni Lucas, kaya tumigil siya at lumingon.
Ngunit bago pa siya nakapagsalita ay nasa harapan niya na ito habang nakatitig sa kanya. May pupuntahan lang ako saglit. Do you want to go with me? Hindi na. Parang nanlalamig siya dahil sa lapit na mukha nito sa mukha niya. Yumuko pa ito para sila ay magbantay. Matangkad si Lucas. Siguro hanggang balikat lamang siya nito. Okay then, hintayin mo ko rito. Sasagot pa sana siya nang hindi niya na ituloy nang halikan siya nito sa nakaawang niyang labi. Hindi ako magtatagal. Bulong pa nito bago tumalikod paalis habang siya ay naiwang nakatulala sa tapat ng pinto ng library. Kuya, ano ho yan? Takang tanong niya sa dalawang malalaking kahon na ipapasok sa likod ng bahay. Ang guard na si Manong Danny ang may buhat ng isang kahon. Nagtaka siya nang lumabas ng mansyon ng masalubong niya ito na patungo sa likod ng bahay. Mga aklat daw po ma'am. Ganun ho ba? Sige po, mukhang hirap na po kasi kayo. Sige ma'am, ang bigat kasi nito. Maging sa pagsasalita ay hinihingal na rin kaya tinantanan niya na lamang. Ang dami namang libro, aanhin niyo ni Lucas. Masyado naman yatang marami ang dalawang kahon. Nasa isip niya habang patungo siya sa garden. Magdadapit hapon na at magandang tumambay sa garden dahil sa paglubog ng araw na kitang-kita sa bahaging iyon ng lugar. Bukod sa ganda ng sunset ay marami ring mga namumulaklak na mga halaman at isa na ang white roses na siyang paborito niya sa lahat ng tanim sa bahaging iyon. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa ng suot na floral dress at naupo siya sa ilalim ng punong akasya na nasa gilid ng garden. Nagsimulang mag-scroll sa Facebook. Ngayon na lang siya muling nakapagbukas ng social media dahil sa mga nakakawindang na mga bagay na nangyari sa kanya sa mga nakalipas na mga araw. At nang tignan niya iyon, napakaraming mensahe ang tumambad sa kanya. Totoo bang kasal ka na? Hoy, hindi mo man lang ako in-invite, ang daya mo naman. Kasal ka na? Paano na ako nito? At napakarami pang hindi niya na nireplyan dahil hindi naman niya masyadong kaklose sa mga iyon. Karamihan ay kaibigan niya noong college. Pumunta siya sa profile at nagdadalawang isip kung papalitan ba ang status o hindi. Ngunit mukhang hindi nagtutugma ang utak at ang puso niya kaya hindi na lang muna niya itinuloy ang balak. Ibabalik na sana niya sa bulsa ang cellphone nang bigla naman iyong magring. Si Lily, bulong niya bago sinagot ang tawag. Hoy, girl, birthday ko next week. Huwag mong kakalimutan ha. Oo nga pala. Kita mo na kinalimutan mo na agad. Tinig na may pagtatampo. Sorry na, tsaka next week pa naman yun. Napangiti siya ng lihim. Kahit na, basta ha, aasahan kita. Oo na. Kamusta ang buhay may asawa? Ang bago mong bahay? Pumunta ako kahapon sa inyo at nalaman ko kay Tita Helga na lumipat ka na raw. Bongga ka day, nasa exclusive subdivision talaga kayo nakatira. Pak na pak ang beauty mo talaga. Bulalas ng babae sa kabilang linya. Kung hindi niya lang talaga ito kakilala, iisipin niyang ipinanganak na bakla ang kaibigan. Pangbakla kasi ang mga salita, nakakaloka talaga. Ma'am Luna, pinapatawag na po kayo ni Sir sa library. Sasagot pa sana siya sa kausap nang bumungad si Missy sa tapat niya, kahit agad niyang pinatay ang tawag at ngumiti. Sige, susunod na ako. Aniya sa mahinang tinig, tinext niya muna si Lily bago tuluyang tumayo upang pumunta sa library ni Lucas. Ano naman kaya ang problema at pinapatawag siya? Pagtapat niya sa pinto ay tatlong katok ang pinakawalan niya. Pasok! Kinabahan na naman siya. Tila yata nasasanay siya na sa tuwing maririnig niya ang tinig ng lalaki, automatic na kinakabahan siya. Ano bang problema ng puso niya? Di naman siguro siya kakainin ng lalaki para kabahan siya ng ganito. Pinapatawag mo raw ako? Mahina niyang sambit. Yeah! Sumulyap ito sa kanya bago tumayo. Ibinaba ang binabasang aklat at lumapit sa kanya. Pwede ka nang mamili ng babasahin mo. Seryoso lang ito na nagpagwapo pa nga sa lalaki. Nagtaka naman siya dahil ang mga aklat kanina ay iyon pa rin naman ang ayos. Hindi naman napalitan dahil ang mga aklat ng encyclopedia at iba ay naroroon pa rin sa pwesto. Niluloko ba siya ng taong to? Kumunot ang noo niya. Ngunit mukhang nahulaan naman yun agad ni Lucas. Tumingin ka ron, he said with a soft voice. Tumalima naman siya sa itinuturo nito at nagtaka siya sa mga kahong nasa tabi. Sa ilalim ng bookshelf, magkakasunod na nakahalera. Nagtataka pa rin siyang lumapit at binuksan ang unang kahon at ganoon na lang ang gulat niya nang tumambad ang napakaraming aklat. Kumuha siya ng isang libro. Twilight? Mabilis niyang sinunod ang isa pa. Seriously? Meron ka na nito?
Pwede ko bang hiramin Lucas? Unang beses niyang binanggit ang pangalan nito kaya't nagliwanag ang mukha ng kausap pero mukhang hindi niya napansin dahil abala siya sa paghahalungkat ng lahat ng aklat na naroon. Wow! Meron kang 50 Shades by series? Halata ang kasiyahan sa mga mata niya at hindi iyon maitatago. Pwede ko ba itong mahiram? I mean, all of this? Kumikislap ang mga matang nagsasalita pa. No! Ngunit biglang napawi yun nang sumagot si Lucas. Ang ngiti sa labi niya ay biglang naglaho at napalitan ng panlulumo. No, kasi sa'yo yan. Bakit mo naman ihiramin ang mga aklat mo? Halos lumuwa ang mga mata niya and she smiled wider. Totoo? Akin ang lahat ng to? Muling bumalik ang sigla sa kanyang anyo. Yes, sa'yo lahat yan. Salamat, salamat talaga Lucas. Dahil sa sobrang kasiyahan, napatakbo siya at yumakap sa lalaki na kinagulat nito mismo. Thank you. Malambing ang boses niyang sambit at tumingala sa lalaking kayakap, ngunit nagtama ang mga mata nila dahil nakatitig rin pala ito sa kanya. Nakakawit ang mga kamay niya sa balikat nito. Bigla tuloy siyang napabitaw dahil sa kakaibang pakiramdam. Maraming salamat talaga, aniya, ngunit natigilan siya nang kumislap ang mga mata nito at dumako iyon sa kanyang labi. Nagrarumble na yata ang mga kabayo sa dibdib niya dahil sa hindi maawat at mabilis na pintig nun. You're always welcome, he said in a husky voice. Nang sumagot ito ay tila na istatwa na siya na parang napako siyang bigla sa kinatatayuan niya. Parang pakiramdam niya, safe siya sa lalaking to. Parang ayaw niya na atang matapos ang sandaling to para kasi talagang kay sarap nitong yakapin. Yakapin niya kaya ulit pero nagulat na lang siya nang ibaba pa nito ang ulo at halikan siya. Hindi niya na nagawang pigilan dahil nadala siya sa halik na yun. Pinikit na lamang niya ang kanyang mga mata upang damhin ang sensasyong dala ng mainit nitong labi. Hindi siya nagprotesta kahit mas lumalim ang halik na yun. Paatras ng paatras sila na dahilan upang bumunggo ang likuran niya sa bookshelf. Lumalim ang bawat halik nito. Parang ayaw na ring tumigil sa ginagawa. Ang mga kamay ay naging mapaghanap na. Parang gusto na niyang bumigay ng mga sandaling yun. Ngunit nakapag-isip pa rin kahit papaano ang kanyang utak, kaya agad niyang naitulak ang lalaki. Please stop! Pilit niyang sambit kahit sa puso niya ay hindi ang mga katagang yon ang naisabihin. Oh, I'm sorry. Paos na tinig na usal nito at humakbang paatras. For what? For this, hindi ko napigilan. Tila may bahagi ng puso niya na bigla na lamang kumirot nang humingi ito ng paumanhin. Nang sumunod na araw, ay hindi na sila muling nag-usap. Hindi na rin nagsasabay kumain at kung uuwi ito, ay tulog na siya. Ilang araw na rin simula ng kamuntik nang may mangyari sa kanila sa library pero parang nagsisisi siya dahil tila naging dahilan iyon para iwasan siya ni Lucas. Ito pa talaga ang umiiwas sa kanya? Eh dapat nga, siya ang umiiwas rito. Bakit yata nabaliktad? Mag-aalas 9 na ng gabi, ngunit gising pa rin siya. Hinihintay niya si Lucas na umuwi upang magsabay silang kumain. Gutom na rin talaga siya pero mas pinili niyang tiisin ang gutom para lamang sa lalaki. Siya rin ang nagluto. Nag-search pa nga siya sa YouTube kanina kung paano magluto ng bulalo. Gustong gusto niyang kumain nun kaya't hindi siya nagpaluto kundi siya ang gumawa mismo. Nagtaka nga ang mga kasambahay sa kanya. Mukhang nagulat dahil marunong siyang magluto. Alam niyang chinichismi siya ng mga ito pero hindi na lamang niya pinapansin. Huwag lang talaga siyang kantiin dahil kayang-kaya niyang ipasok sa inodoro ang tatlong yon kung sakali man. Sa susunod nga, magre-request talaga siya ng matanda ang gawing kasambahay, hindi yung kagaya nila Melody at iba pa. Parang nagpapatalbogan eh, kung sino yung unang mapapansin ni Lucas. Asa pa yung mga yun, hampasin niya kaya ng non-sticky para lamang magising. Antok na siya at kumukulo na talaga ang kanyang sikmura, kaya't bumaba siya para kumain na lang mag-isa. Bahala na nga, bakit ba siya itong nagpapakahirap para kausapin siya ni Lucas? Gayong dapat nga ay si Lucas ang gumawa ng hakbang. Pareho lang naman silang may mali ah. Tapos, siya lang ang nag-e-effort. Kainis naman. Bulong niya nang makababa ng hagdan. Gumagawa na nga siya ng paraan para maging maayos ang lahat. Pero ito pa talaga ang lumalayo sa kanya. Bahala siya. Pagdating sa kusina, kinuha niya ang ulam sa ref. Iinitin niya na lamang. Malamig na kasi eh. Isinaksak na rin niya ang rice cooker upang uminit ang kanin doon. Habang naghihintay, umupo siya sa silya sa tapat niya at kinuha ang cellphone. Ngunit nang akma na sana niyang bubuksan ang telepono, nang makarinig siya ng ingay, mukhang may pumasok mula sa main door.
Bumakas rin ang ilaw sa sala. Tumayo siya at sinilip kung sino yun. Si Lucas, hindi siya nagtangkang tawagin ito. Hinayaan na lamang niya kung saan ito susunod na pupunta. Bumalik siya sa pwesto at akmang uupo roon nang magsalita ang lalaki na kanyang kinagulat. Gising ka pa? Kasabay ng paglibot ng paningin sa kabuuan ng kusina, tila may kung anong hinahanap. Nagugutom na ako eh. Why? Hindi ka ba nag-dinner? Umarko ang kilay nito. Hinihintay kasi kita. Gusto ko sanang magkasabay tayong kumain, like the other days. Pero gabi ka nang umuwi at kung aalis naman ay maaga pa. Hindi niya narinig na sumagot si Lucas, ngunit ikinagulat na lamang niya nang tumingala siya ay nasa harapan niya na ito. Ang kaninang madilim na mukha nito ay nagliwanag bago nito kunin ang kanyang palad. Nagtataka man, hindi na lamang siya umimik. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa palad niya na animoy natatakot itong mawala siya. Si Lucas ang nagsali ng kanin mula sa rice cooker. Maging ng ulam na ininit niya, ito pa rin ang naglagay sa lagayan. Isang kamay lang dahil ang kanan nito ay nasa palad niya. Ako na dyan. Saad niya upang sana ay tulungan ito, ngunit hindi siya nito pinahintulutan. Just stay beside me. Ako nang gagawa. Hindi lumilingong usal ng lalaki. Hanggang sa pagkuha ng pinggan at kubyertos ay si Lucas pa rin. Gusto sana niyang hilahin ang palad, pero sa tuwing igagalaw niya ay napapahigpit ang pagkakahawak lalo nito. Pinaghila siya ng upuan, tsaka tumabi ang lalaki sa kanya. Ito pa rin ang naglagay ng kanin sa pinggan niya, maging naglagay ng sabaw sa sarili niyang plato. Pwede mo na bang bitawan ang kamay ko? Mahina, ngunit alam niyang narinig yun ang katabi. Oh, sorry. Doon lang binitiwan ang kamay niya. Masarap ba? Oo. Sinong nagluto nito? Si Melody? Diretsahang wika nito. Actually, ako nagluto niyan. Pilit siyang umiti. Really? Not bad? Ganun lang? Grabe yung effort ko tapos not bad. Pero kung si Melody siguro ang nagluto, baka hindi ganyan ang sasabihin mo. Bigla tuloy siyang nawala ng gana. Okay, I'm sorry. Masarap. Huwag ka na magalit. Nagbibiro lang naman ako. Napa-cross arm at nagkanda haba-haba na ang uso niya, kaya nagpanik na si Lucas. You're so cute kapag ganyan ang mukha mo. Napangiti ito at muling humigop ng sabaw. Ngayon lang niya nakitang umiti si Lucas at tila na i-inlove siya sa magkabilang dimple nito nang sabay ng lumabas. Kaya't kinakailangan niyang yumuko, parang nag-blush kasi siya sa sinabi nito. Hindi niya nakikita pero ramdam niya na namumula ang pisngi niya. Simula ng gabing yun ay muli na silang nag-uusap. Hindi pa rin talaga nawala sa isip niya ang ngiti nito. Kahit na nakahiga na siya sa kama at sa tuwing ipipikit niya ang mga mata, ay bigla na lang lilitaw sa imahinasyon niya ang mukha ni Lucas. Kaya nga hindi siya makatulog kahit na mag-aalas 12 na ng ating gabi. Kanina pa siyang nakahiga pero hindi man lang siya dinadalaw ng antok. Nakahiga lang siya at panay ang gulong pabalik-balik sa malambot na kama. Dahil sa nangyayari, napilitan siyang tumayo. Binuksan niya ang pinto sa teres at lumabas patungo ron. Nagsuot siya ng cardigan para hindi siya lamigin. Mukhang uulan dahil mainit ang ihip ng hangin. Wala ring mga bituin dahil sa mga ulap na humaharang dito. Sa ibaba ng kwarto ay naroroon ng swimming pool at nakakainganyo ang kumikislap na tubig na nagmumula roon. Ano kaya kung maligo siya? Total, sigurado naman siyang wala ng taong gising sa mga oras na to. Hindi naman siguro malalaman ng mga tao sa bahay na may naliligo sa pool sa ganitong oras. Baka sa paraang yun, bigla na lamang siyang antukin. Umiti siya dahil sa naiisip. Binaba niya ang suot na cardigan at lumabas ng silid. Nagdala lang siya ng towel bago tuluyang bumaba para magtungo sa pool. Pahiga na si Lucas sa kama nang may marinig siya sa labas. Hindi siya sigurado kung ano ang ingay na yun. Tila tubig na nagmumula sa pool. Soundproof ang kwarto niya pero nakabukas ang bintana ng silid niya at hindi niya napansin yun. Siguro, naiwang nakabukas ng mga katulong na naglinis dito sa silid niya kanina. Tamad siyang tumayo upang isara sana yun. Ngunit habang papalapit sa bintana, sunod-sunod na nag-flash ang tubig sa pool. Sigurado siyang may naliligo talaga ron. Kaya't imbis na isara ang bintana, hindi niya ginawa. Bagkus lumabas siya patungo sa terrace upang alamin kung sinong pangahas ang naliligo sa pool niya. Pabalik-balik si Luna sa paglangoy. Hindi naman siguro niya nadarama ang malamig na tubig dahil halatang wala itong pakialam. Red two-piece ang suot niya.
at litaw na litaw ang kaseksihan niya sa tupis na suot, malalabanos ang kutis niya dahil talagang alaga niya ito. Ang towel niyang dala ay naroon lamang nakasampay sa gilid ng pool. Matapos niyang magpabalik-balik sa paglangoy, ay nag-floating naman siya upang mabawasan ang pagod na nararamdaman para siyang isang diwata na nakalutang sa tubig. Napaka-perpekto kasi ng anyo niya mula sa muka hanggang sa katawan. Wala kang itutulak kabigin sa kanyang kagandahan. Ilang sandali pa siya sa ganoong ayos at nang magsawa ay umahon na nga siya. Pagsampa niya sa semento ay akmang tatayo na siya nang biglang may nahawakan siyang paa ng tao at dumausdos pababa na kamuntik niya ng ikahulog sa tubig. Mabuti na lamang at nahawakan siya ng kung sino sa braso at matatag na hinila siya pabalik. Halos habol niya ang hininga dahil sa kaba at hindi agad niya tinitignan kung sino ang humawak. Huminga muna siya ng malalim bago tinuon ang mga mata sa katapat na tao. "Are you okay?" Kulang na lang, lumuwa ang mga mata niya nang mabusesa ng lalaki at nang titigan niya itong mabuti ay tama ang kanyang hinala. "Lucas?" naibulong niya. Agad niyang pinag-cross ang mga kamay sa bandang dibdib dahil wala siyang ibang suot kundi ang dalawang maliliit na panakip sa kanyang katawan. "Why are you still here? It's already 1 a.m. Kitang-kita niya kung paano siya tignan ng lalaki. Malagkit na kulang na lamang, ipasok siya nito sa bulsa. Maging ang tinig nito ay halatang may galit, sadyang pinipilit lamang na ikalma ang sarili. "Ano kasi, hindi ako makatulog kaya..." "Paano kung may nambuboso sa'yo rito? Nasa guardhouse ang dalawang gwardiya, kaya paano kung makita kanilang ganyan?" Sabay tutok ng mga mata sa kabuuan niya. Napalunok pa si Lucas at nahuli niya iyon. Kaya bago pa siya sakmali ng lalaki, bigla niyang hinila ang towel na nasa ibaba lamang niya. "Tahimik lang naman ako, isa pa, tulog na sila. Wala naman akong..." Natigil siyang bigla sa pagsasalita nang takpan nito ang labi niya at mariing hinalikan. Nanlaki ang mga mata niya dahil sa gulat. Hinapit pa nito ang bewang niya at inilapit sa katawan nito. Ang halik nito sa kanya ay iba sa halik na pinagsaluhan nila sa library noong nakaraan. Nananabik ang bawat galaw nito na animoy hayok sa kanya. Pumintig ang puso niya ng mabilis. Gumalaw ang labi nito dahilan para panandalian siyang mawala sa wisyo. Ang mga kamay niya ay ikinawit niya sa balikat nito at handa nang magpatangay sa nangyayari sa kanila ngayon. His kiss started in slow motion pero habang tumatagal, bumibilis ang bawat galaw nito. Hinahalikan siya nito na tila siya ang pinakamasarap na pagkaing natikman nito. Naramdaman na lamang niya ang kamay nitong naglalanda sa likuran niya. Hindi nagtagal ay ginaya niya ang ginagawa nito. Sa bawat hagod nito sa labi niya ay ganun naman ang pagdiin ng mga kamay niya sa likod nito. "Don't argue. It may lead us beyond this." Hinihingal pa nitong binitiwan siya ng magsalita. Nag-init ang pisngi niya at napayuko din dahil sa pagkapahiya. Si Lucas ang nagtakip ng towel sa kanya habang nasa harapan niya ito. Ngunit alam niya na nasa basa niyang labi pa rin ito nakatingin para tuloy gusto niya ng matunaw dahil sa sobrang hiya. Agad siyang pumasok sa kanyang silid at mabilis iyong inilak. Nahagod pa niya ang saradong pintuan at kung pwede lang tadyakan yun, ginawa na niya para lamang mabawasan ang kahiyang nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Para talaga siyang ewan, bakit ganun siya? Para siyang nahihipnotismo sa boses ni Lucas na kahit anong gawin nito sa kanya ay okay lang. Tapos heto siya ngayon, nagmamaktol dahil sa nakakahiyang ginawa niya. Matapos niyang magbanlaw, nagbihis na siya ng pangtulog. Pasado alas dos na yun nang sulyapan niya ang cellphone sa ibabaw ng mini table sa gilid ng kanyang kama. Linggo ng umaga, parang literal na estranghero lang sila. Nasa library si Lucas habang may ginagawa. Papasok siya doon tapos magpapalit lang ng aklat. Sinusulyapan lamang siya nito. Parang wala lang na animoy hangin siya sa lalaki na dumaan. Excuse me. Ngunit naglakas loob pa rin siyang istorbohin ito sa ginagawa. Nagtaas ito ng ulo. "Pwede ba akong umalis mamaya? Birthday ni Lily." "Who's Lily?" Seryoso ang boses ng lalaki. "Best friend ko. Pwede ba?" Nagmamakaawa ang tinig niya at nagpapakyut na rin na baka tumalab. Sasagot na sana ito nang magring ang telepono nito na nasa ibabaw ng lamesa. "Yes, Ava." "Aba? Sino kaya yung Ava? Avocado ganun?" Isip niya habang naghihintay sa sagot ng lalaki.
Alam mong hindi ako nagtatrabaho tuwing Linggo, right? Pero nandito siya at mga papeles ang kaharap. Muling bulong niya sa isipan. Fine, hintayin mo ako dyan para tingnan ako. Tumaas ang kanyang kilay. Tila hindi nagustuhan ang mga sinabi ng lalaki. Sige, but I'll go with you. Pagbaba ng hawak na cellphone, doon lamang ito sumagot sa tanong niya. Napangiti naman siya sa sagot nito. Okay, sige. Palabas na ito ng pinto ng library nang bigla na lamang tumigil. Luna, kapag hindi ako nakarating ng maaga, mauna ka na lang at susunod ako. Tumango siya para sa sagot. Akala niya ay tapos na taalis na ito, pero muli itong bumalik at lumapit sa kanya. Bye, sweetie. Isang masuyong halik ang pinagkaloob nito sa kanyang nakawang na labi. Napakurap-kurap siya na halatang hindi inaasahan ang ginawang iyon ni Lucas. Bihis na siya't mag-aalas dos na, ngunit wala pa rin si Lucas. Mukhang hindi niya makakasama ang asawa niyang pupunta sa birthday ni Lily, pero ang sabi naman ito kanina ay susunod dito. Nag-ring ang phone niya at mukhang si Lily ang tumatawag. Tama ang hula niya, si Lily nga. Yes, girl. Hoy, nasan ka na? Huwag mong kakalimutan ha. Ang asawa dapat dala mo. No husband, no entry. Napailing-iling pa siya habang muling sumagot. Oo, pero malilate siguro yun. Nasa kampanit may inaayos raw. Kung may inaayos nga talaga, wika niya sa kanyang isipan. Ay, di mauna ka na dito. Sige na, tayo-tayo lang naman at hindi ako nag-invite ng marami. Alam mo naman kung bakit naghanda ako, diba? Oo, alam ko, para makita mo si Lucas. Tamad niyang tugon. Correct, kaya sige na, punta ka na dito, okay? Fine, aalis na ako. Huling salita niya bago pinatay ang tawag. Napangiti siyang binuhat ang paper bag na regalo niya kay Lily. Paglabas niya ng bahay, bumungad agad ang driver na si Manong Ben. Kilala niya dahil kalimitan, ito ang driver niya tuwing lalabas siya para bumili ng mga kailangan niya. Kahapon, eto rin ang driver niya nang pumunta sa company ng family niya. Hindi niya alam kung paano nakabangon ang negosyo nila. Gayong last month, nagbawas ng tao dahil malapit nang magsara. Pero kahapon, masayang ibinalita ng mom niya na bumangon daw muli at masaya siya. Sadyang nagtataka lamang kung bakit mabilis na bumalik sa dati ang negosyo ng pamilya. Ma'am Luna, sinabihan po ako ni President na ihatid ko raw po kayo sa pupuntahan mo. Nakangiting sabi nito at balak pa sana niyang mag-commute na lang. Pero dahil nagbilin pala si Lucas, kailangan na lamang niyang sumunod. Sige po Manong, tara na po. Pinagbuksan pa siya ng pinto ng lalaki kahit kaya naman sana niyang gawin yun. Salamat Manong. Pagpasok ng driver, pinaandar na nito ang makina. San po tayo ma'am? Sinabi niya ang lugar at kung ano ang address. Sa resto bar ni Lily daw ito maghahanda. Hindi pa ay nag-o-open kaya ayos lang. Next week pa ang grand opening ng resto nito. Kaya bago pa raw magbukas ay bininyagan na raw muna nila. Habang patungo roon, tumunog ang kanyang cellphone. Nasaan ka na? Kumunot ang noo niya. Hindi kasi nakasave ang number na yun. Unknown number? Sino to? Your handsome husband, of course. Napatawa siya ng mahina. Dahilan para tumingin si Manong Ben sa front mirror. Baka iniisip nito na nababaliw na siya. Ayos ka lang ma'am? Oho Manong, may abnormal lang po akong kateks. Wika niya at itinoon muli sa cellphone ang mga mata. Ang lakas ng hangin para akong ililipad. At natawa na lamang. Why? What happened? Are you okay? Where are you now? Napakunot naman ang noo niya. Parang timang, hindi na gets ang sinabi niya. Magre-reply pa sana siya nang bigla-bigla na lamang itong tumawag. Ay wala na, nasiraan na ang loko. Yes, may handsome husband. Anong maipaglilingkod ko sa'yo, kamahalan? Are you alright? May nangyari ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito. Halata rin sa boses ang pag-aalala. Ang hirap naman palang lokohin ng taong ito. Hindi marunong umintindi. Biro ko lang yun, tinutuo mo naman. Ibig kasing sabihin, mahangin ka ganun. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Malapit na pala ako kaya don't worry mahal na hari. Mahal na hari or mahal lang kita. Siya naman itong natameme at parang lumaki ang tenga niya sa sinabi nito. At dahil din sa lakas ng kabog ng dibdib niya, ay bigla niyang pinindot ang end call. Hinawakan niya ang dibdib para kasing lalabas mula roon ang puso niya. Bakit mo pinatay? Tumunog ang cellphone niya at iyon ang text na nabasa. Naghintay siya ng ilang sandali at huminga ng malalim bago nagreply. Hindi ah, mahina lang yung signal. Pagsisinungaling niya,
Hindi na ito muling nag-reply kaya binalik niya si Slingbag ang cellphone. Malapit na kasi sila. Manong Ben, dyan lang po sa tapat ng resto na yan sa unahan. Sambit niya sa driver. Ilang sandali, tumigil ang kotse kaya bumaba na siya. Hindi na rin naghintay na pagbuksan ni Manong Ben dahil kaya naman niyang gawin yon. Girl, nandito ka na. Halos mabingi siya sa lakas ng tili ni Lily. Hinila na rin siya nito patungo sa loob ng bar. Manong Ben, tara po sa loob. Yaya niya sa may edad na lalaki. Hindi na po ma'am, hihintayin ko na lamang po kayo rito. Tara na Luna, hayaan mo na yung driver mo, matanda na yan. Alam niya na ang gagawin niya. Ngunit hindi na siya nakasagot ng malakas siyang hilahin ng kaibigan papasok ng resto bar na yon. Lilima lang ang bisita nito. Ang boyfriend ni Lily na si Gabby at ang tatlong mga tauhan ng babae na puro babae. Happy birthday! Sabay abot ng kanyang regalo. Salamat, nasa na ba'y asawa mo? Baka parating na yun. Sabi niya na lamang dahil kahit siya, hindi niya alam kung nasaan na si Lucas. Hindi rin kasi nag-reply sa mga text niya. Masaya naman ang party kahit kakaunti sila, chikahan at tawanan habang patuloy ang lamon. Pero nang maalala niya si Manong Ben na nasa labas, ay tumayo siya. Ang lakas kasi ng ulan sa labas, kaya nag-alala siya. Sandali lang Lily, si Manong Ben pupuntahan ko lang. Tumango naman ang kaibigan niya na abala sa pagyakap sa BF. Mabuti na lang at may payong siyang nakita sa tabi ng entrance. Kinuha niya yon at lumapit sa kotse na nasa tabi ng kalsada. Kinatok niya ang bintana. Manong Ben, pasok po muna kayo sa loob. Masyado pong malakas ang ulan dito. Hindi na po ma'am, dito na lang po ako. Okay lang po ako. Hintayin ko na lamang po kayo dito. Kung gusto niyo manong, balikan niyo na lamang ako dito. Baka matagalan pa kasi ako eh. Pwedeng mamasyal muna kayo. Ayaw niyo naman kasing pumasok sa loob. Opo ma'am, sige po. Ngumiti siya bago bumalik sa loob. Nakakahiya naman kasi kay Manong Ben. Isa pa, hindi siya nagbabayad rito, si Lucas. Uy be, anong oras ba darating yung sweetheart mo? 6 PM na eh, wala pa rin. Mas lumakas pa rin naman yung ulan sa labas. Maging siya ay hindi rin alam kung anong oras darating ang lalaking yun. Naka-venting message na kayata siya at nakailang missed calls. Nag-aalala na siya. Uuwi na rin sana siya nang hindi pa rin bumabalik si Manong Ben. Ngunit tumigil siya sa pagtitext nang bumukas ang entrance ng bar at si Lucas ang iniluwa nito na basang-basa ang buong katawan. Patakbo siyang lumapit rito. Anong nangyari? Tinigdan lang siya nito ng mariin. Nothing. Anito ng seryoso ang boses. Ngunit nang magtama ang kanilang mga braso ay naramdaman agad ni Luna na ito ay mainit kaya maagap niyang sinipat ang noon ng asawa. Ang taas ng lagnat mo. Bulalas niya rito. Halata rin ang pag-aalala sa kanyang tinig. Umupo ka nga rito. Hinila niya si Lucas paupo sa may sofa. Be, anong nangyari? Lily, may damit ka bang pwedeng pamalit? Pahira muna dali. Ha, o sige, sandali lang. Maghahanap ako sa opisina. Baka may damit si Gabby doon. Pagtalikod nito, hinila niya ang stall at naupo sa harap ng lalaki. Ano bang nangyari? Bakit basang-basa ka? Galit pero nag-aalala siya. Ngunit nakatitig lamang ito sa kanya. Magsalita ka na nga, kinakabahan ako sa iyo eh. Ngumiti ito ng pahapyaw at nagsalita. I love you. Bulong nito't natumba sa dibdib niya. Mabutit nasalo niya agad ang ulo nito. Hindi niya alam kung kikiligin ba o matatakot. Lily, thank you sa paghatid mo sa amin ha. Ano ka ba? What friends are for kung hindi tayo magtutulungan? Ngumiti ito bago tumalikod. Si Lily at boyfriend nitong si Gabby ang nagpresintang maghatid sa kanila. Ayaw man sana ni Lucas na nagpupumilit pa rin mag-drive kahit inaapoy ng lagnat. Pinilit lang niya si Lucas at mabuti na pilit niya. Kararating lang nila at inaapoy pa rin ng lagnat si Lucas. Pero nakapaglakad pa ito patungo sa taas ng bahay hanggang sa silid nito. Naroon naman si Luna habang nakalalay rito. Hawak-hawak pa niya ito sa braso habang papasok sa silid ni Lucas. Mahiga ka na. Aniya nang maupo ito sa kama. Inayos niya ang unan bago pinahiga ang asawa. Siya na rin ang nagtanggal ng sapatos at medyas nito. Basa ang suot nitong pangibaba kaya kailangan niyang ipahubad iyon kay Lucas. Ngunit paano niya sasabihin kung mukhang tulog na ito? Nakapikit at hindi na gumagalaw. Kailangan ba talagang siya ang gumawa ng mga ganito? Diyos na mahabagin, bakit mo naman ako inilagay sa ganitong sitwasyon? Ayoko po sanang magkasala. Dalangin niya bago inalis ang botones ng pantalon ni Lucas.
Huwag mag-alala dahil tinakpan naman niya ng kumot ang katawan nito bago niya hinubaran. Isa pa, hindi siya nakatingin. Hila-hila lang niya habang ang mga mata ay nakatingin sa may baba. Sus, eh yung ano pa, siguradong basa pa yun. God, bakit naman ako pa? Para siyang nagsisisi sa mga ginagawa. Oo nga't asawa niya ito, pero hindi naman ordinaryong asawa. Kung sana'y asawang totoo, eh di sana walang problema. Pero halik lang naman ang pinagsaluhan nila. Wala pa yung ano, napapangiwi siya habang panay ang pagbulong sa sarili. Nagdadalawang isip pa siya kung itutuloy ba o hindi. Nanginginig na kasi ang mga kamay niya. Hindi alam kung itutuloy pa ba ang nasimulan. Ngunit nang umungol si Lucas at nanginginig ang katawan sa lamig, wala na siyang ginawa kundi lakasan ang loob at pikit mata niyang hinila ang panloob ng lalaki. Matapos niyang hubarin ang lahat, kumuha siya ng long sleeve at pajama sa lagay nito ng mga gamit. Maging ang undernet ay kumuha na rin siya. Pero natigilan siya nang makitang napakaayos ng lagay nito ng mga gamit. Maging ang mga panloob ay nakafold ng maayos. Nahiya tuloy siyang kumuha doon, baka magulo niya. Matapos niyang ipasuot ang long sleeve ay sinunod niya ang panloob nito. Ingat na ingat siya, baka kung anong mahawakan niya ay mahirap na. Ay bakla! Ngunit nagulat na lang siya nang hawakan siya ni Lucas at hinila padapa sa katawan nito. Halos lumuwa ang mga mata niya sa sobrang kaba. Hoy, ano ka ba? Mabigat ako oh, at saka may lagnat ka. Bitawan mo nga ako. Pinipilit niyang palakasin ang tinig upang hindi nito mapansin na hindi na tama ang pagtibok ng kanyang puso at mas kinagulat niya nang may biglang gumalaw sa kanyang ilalim. Parang may sawang naipit sa ilalim ng kumot na gustong kumawala mula roon. Gumalaw si Lucas at marahang hinalikan ang braso niya, kamay leeg, pataas sa kanyang labi. Heto na naman ang damdaming kinaiinisan niya sa lahat. Ayaw ng utak niya pero sumasalungat ang puso niya. Ang hirap-hirap pa namang kontrolin ang magkasalungat na bahagi ng kanyang katawang ito. Mine, only mine, Luna. Bulong nito na hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang itong magsalita. Baka naman kinukumbulsyon na. Diyos na maawain, huwag naman sana. She almost closed her eyes. Nakagat niya ang ibabang labi nang makarating ang kamay nito sa maselang bahagi ng kanyang katawan. This is all mine. Hindi siya sumagot dahil sa sensasyong dala ng bawat haplos nito sa kanyang katawan. Please, don't leave me, Luna. Naisatinig pa nito habang habol ang kanilang mga hininga. Just answer me. Kahit hindi niya maintindihan, ay tumango pa rin siya ng mahina. I won't leave you, Lucas. Siya na ang humawak sa pisngi nito at siniilmuli ng halik ang labi nito. Hindi na siya nahihiya. Naramdaman niyang umiti ito habang nasa ganoon silang ayos. Pero nagulat siya nang bigla na lamang nitong pinunit ang suot niyang dress. Kahit nilalagnat eh ang lakas pa rin. Pero sayang ang damit niyang yun ha. Bakit mo ginawa yun? I'm sorry, I lost control. Then he chuckled. Hindi halatang may lagnat. Kahit gaano kasarap ang ginagawa nito sa kanya, hindi pa rin mawala sa kanya ang mag-alala dahil sa init nito ngayon, lalo na ang katawan nito habang naroon sa kanyang ibabaw. Ang init mo baka... Ngunit hindi niya na naituloy ang sasabihin dahil muli nitong sinakop ang kanyang labi. Mas mapusok at may kasama pang mahinang kagat kung minsan para tuloy na sugatan ang labi niya sa mga kagat nito. Hingal na hingal lamang silang pareho nang bitiwan ni Lucas ang kanyang labi. Pawis na pawis si Lucas nang dumapa sa kama. Maging siya ay hindi na rin maigalaw ang katawan dahil sa sakit nun, lalo na ang kanyang pagitan. Parang hindi niya maipantay ang pagitan dahil sa oras na igalaw niya yon ay napapangiwi siya sa sakit. Napagod ka ba? Kasalanan mo to eh. Ngumuso siya pero tinawanan lamang siya nito. Ngunit nang maalala ang lagnat ng asawa, agad niyang idinampi ang palad sa noon nito. Pawis na pawis pa rin ito at ang lagnat nito ay bigla na lamang humupa. Aba, effective yun ah. Isip niya, pero masakit talagang ginawa nito sa kanya. Why? Yun lang pala ang gamot doon. Ani yan ang hindi gumagalaw. Of course, pero mas gagaling pa ako kapag isa pa. Kasabay ng mahina nitong tawa, mukhang nakaka-adik ang tawa nito na tila nakakahawa. Piningot niya ang ilong nito. Tigilan mo nga ako ha, hindi na ako makagalaw eh. Alam mo ba yun? Muli itong tumawa. Gusto mo bang masahihin kita? Really? Marunong ka? Yeah, want some? Yes, please. Pumikit siya nang dumantay ang palad nito sa likod niya. Ang sarap nitong magmasahi.
Mayaman, gwapo at magaling pang magmasahe. All in one, san pa siya? More please. Paos na kanyang tinig na halos wala nang lumabas na boses sa kanyang bibig. Ngunit napadilat siya nang hindi na likod ang minamasahe nito. Lucas, ano ba yan? Sabi mo more. Iba namang more yan eh. Humalakhak ito nang tampalin ni Luna ang palad nitong naroroon na sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Sorry, mamaya na lang, masakit ang ulo ko. Napaupo naman siya. Oo nga pala, may lagnat pa rin ang taong ito kahit hindi na masyadong mataas. Ang landi kasi. It's okay, ikaw lang naman ang nilalandi ko eh. Anito at ngumiti ng pagkatamis tamis para tuloy natutunaw ang puso niya dahil sa sobrang kilig na hatid ng mga sinasabi nito. Inabot na ng alas 6 si Lucas dahil nasiraan siya ng sasakyan. Hindi rin siya nakapag-reply o tawag dahil nalobat ang cellphone niya. Kinakailangan pa niyang iwanan ang sasakyan sa gilid ng daan. Nakitawag rin siya sa landline para humingi ng tulong. Mabuti na lang at to the rescue si Luis na kanyang pinsan. Si Luis ay pinsan niyang buo, ang lalaking maituturing na rin niyang kapatid. Thankful siya dahil laging maaasahan ng lalaking yun kahit anong oras mo siyang tawagan at kailanganin. Mabuti na lang din at may calling card siya sa wallet ng taong yun. Nagamit niya naman kahit matagal na iyon doon. Si Ben ay tinawagan niya na rin pero hindi makontak ang driver. Gusto pa sana niyang alamin kung nakauwi na ba'y asawa niya ng gabing yun. Pero paano, lobat siya at number lang ni Ben ang memoryado niya. Mabuti na lang talaga't dumaan siya sa bar sa sinabi ni Luna sa kanya. Paano kung hindi? Paano na pala ang asawa niya? Gayong wala rin pala si Ben doon. Tinigil niya ang pag-iisip nang gumalaw ang kanyang asawa. Good morning, sweetie. Napatitig ang babae sa katabi nito at nang masilayan niyang nakangiting anyo ng asawa, ngumiti rin siya pabalik. Gumalaw ito upang sana tumayo nang mapangiwi itong bigla dahil sa sakit ng kanyang pagitan. Tumawa pa ito ng mahina na animoy gustong gusto ang nakikita. Ewan ko sa'yo, kamusta na yung lagnat mo? Sabay ka pa ng noon ito. I'm fine, don't worry. Hindi ako nag-aalala. Pilit siyang tumayo upang pulutin ang mga nagalat na kasuotan nang bigla siyang hilahin pabalik ni Lucas sa kama. Tumili siya ng magulat. Yung mga damit ko kukunin ko lang. Protesta niya habang yakap siya mula sa likod ng asawa. Ngunit he just chuckled. Come on, let's eat. Teka nga, hindi pa ako naliligo at wala pa akong damit. Nakikita mo ba? Napakaganda mo kahit wala kang damit, sweetie. Nilagnat ka lang tapos naging cheesy na agad. Bahala ka dyan. Inirapan niya ito at tumakbang napatungong banyo. Pero nginisihan lamang siya nito. Parang loko talaga. Bubuksan na sana niya ang gripo nang sumulyap siya sa salamin. At doon na siya napangangat nagngit-ngit sa inis nang makita ang mga pantal sa leeg hanggang sa kanyang dibdib. Humanda ka talaga sa akin mamaya, Lucas. Aniya ng pabulong. Nang makapagbihis, agad siyang bumaba upang pagsabihan ng asawa. Ngunit tumigil ito sa paghakbang nang mapansing kausap ni Lucas si Manong Ben. Maya-maya, tumango ang lalaki't lupay-pay na tumalikod. Doon lamang siya lumapit kay Lucas na nasa dining area ng mga sandaling yun. Itatanong pa sana niya kung anong sinabi nito sa driver na si Manong Ben pero hindi na lamang niya tinuloy dahil alatang hindi maganda ang mukha nito. Hindi na lang muna niya kinumpronta dahil sa seryosong mukha nito. Hindi pa kasi talaga niya memorize kung ano ang mga ugali nito. Hindi sila nag-uusap habang kumakain. Hindi na lang siya nagbukas ng usapan dahil mukhang hindi maganda ang mood ng kanyang asawa. Matapos kumain, nagtungo siya sa garden. Doon muna siya habang nagpapahangin. Binuksan din niya ang cellphone upang kamustahin ang kanyang social media. Mukha agad ni Gabby at Lily ang bumungad sa kanya. Nang pumunta siya sa message, ay agad niyang napansin ang message request. Pinindot niya iyon. Hi Luna, pa-accept naman ako. Si Derek iyon, na classmate niya noong college. Nanligaw ito sa kanya pero nang sasagutin na sana niya, hindi na muling nagparamdam. Lumipat rin daw ng school hanggat umalis patungong States. Hindi niya alam kung bakit pero kung ano man ang nangyari, tapos na yun. Isa pa, hindi naman sila kaya wala siyang dapat ikagalit. Ia-accept na sana niya nang may magsalita sa likuran niya. Delete that! Halos tumalo ng puso niya dahil sa gulat. Naroon pala si Lucas sa likuran niya at nakatingin sa kanyang cellphone. Iniwas niya ang hawak na telepono. At bakit? Taas kilay niyang tanong. Kita rin sa mga mata ng lalaki ang galit. Ay wow, nilagnat ka lang eh, nagselos ka na agad. Bakit ka nagseselos? Love mo na ba ako ng totoo? Idudugtong pa sana niya iyon pero wala siyang lakas ng loob.
What? Bakit ka nagagalit? Kilala mo ba yung Derek? Umiwas ito ng tingin na tila may kung anong tinatago iniiwasan. No, pero tignan mo nga, may pa-accept-accept ka pa dyan. Nagsiselos ka nga. I'm not jealous, I'm mad. Ay wow, sure ka? Just ignore him. Utos nito bago na upo sa tabi niya at tinuon ang tingin sa unahan. I'm the only man in your life, sweetie. No one will ever snatch you away from me, understand? Nagbago ang anyo ng mga mata nito at natatakot siya sa klase ng titig nito. Ngunit nawala iyon nang halikan siya nito sa mga labi niya. Nanlalaki ang mata niya dahil sa gulat. Hanggang ngayon ay talagang hindi pa siya nasasanay sa taong ito. Malalim at mapangangkin ang mga halik na to. Kulang na lang kainin siya ng buo. Parang hindi alintana na nasa labas sila ng bahay. Walang patid siyang hinahalikan. Sasagap lang ito ng hangin sandali at muling susuguri ng kanyang mga labi. Pakiramdam niya tuloy na mamanhid na ang labi niya sa mapapusok nitong halik at hindi niya ito matatanggihan. She kissed him back pero nagkamali pala siya sa galaw niyang yun dahil dahan-dahan na nitong binaba ang damit niya. Hey, stop! Nasa labas po tayo. E di tara sa loob. Ngunit maagap siyang hinawakan sa palad nito at hinila papasok sa bahay. Patay na naman si Perlas nito. Bulong niya sa isipan. Masaya si Luna. Hindi iyon may pagkakaila sa kanya mga ngiti. Lalo na nang tuparin ni Lucas ang gusto niyang palitan ng mga katulong nito ng maedad na, na para kasing hindi talaga siya kontento sa mga babaitang yun. Hindi naman nawala ng trabaho ang mga kasambahay nito dahil ang sabi sa kanya ni Lucas, ipinadala daw niya sa isang resort. Hindi niya alam kung totoo ba ang sinasabi nito pero sumang-ayon naman siya. Baka totoo naman ang sinasabi ng asawa at habang wala pa ang kasambahay, si Manang Lota muna ang pansamantala nilang katulong. Wala si Lucas dahil pumasok ito kaninang umaga. Siya naman ay patungo ngayon sa kanilang company. Hindi na kasi siya pumapasok ng ilang linggo, yun din kasi ang sabi ng ina niya kaya wala siyang magagawa pa. Kahit pala sapilitan siyang pinakasal kay Lucas ay tila nagustuhan niya naman. Masasabi niya sa unang pagkakataon na tama ang naging desisyon ng kanyang mga magulang. Paano kapag nalaman ng anak mo? Hindi niya malalaman hanggat walang sinasabi. Ginawa mong collateral ang anak mo, Helga. Tapos ngayon, gusto mong tumahimik ako? Sobra-sobra na ang panluloko mo sa anak mo. Anong klase kang ina? Tumigil siya sa tapat ng pinto ang nakawang. Natigilan siya sa mga pagtatalo sa loob nun. Wala siyang malalaman. Ang alam ng anak mo, tradisyon ito ng pamilya kaya panatilihin mo na lamang na ganun. Huwag ka ng mga ilam pa. Ngayon pa bang ibinalik na sa atin ang company natin? Bigla niyang tinulak ang pintuan kaya gulat na gulat ang dalawang nag-uusap sa loob ng opisinang yun. O iha, nandito ka. Hindi niya alam kung tungkol saan ang pinag-uusapan ng mga magulang niya pero alam niyang siya ang tinutukoy ng mga ito. Anong ibig sabihin niyo sa mga sinasabi niyong yun? Anong tinatago niyo sa akin? Hindi niya naintindihan pero pilit niyang itatanong para masagot ang bumabagabag sa kanyang isipan. Wala anak, ang anak ng kumari ko, ikinasal na rin kahapon, just like you, right? Pahapiyaw ang ngiti nito na tila may tinatago sa kanya. Dad, anong ibig sabihin ng mga narinig ko? Ask your mom. Wika lang nito bago bumalik sa pagsusulat. Huwag ko lang malalaman-laman na may ginawa kang hindi ayon ma. Dahil kayang-kaya ko kayong iwanan kahit wala akong makuhang mana sa inyo. Iha, saan ka pupunta? Pahabol ng ina niya nang lumabas siya ng pintuan. Aalis para hindi ako mahawaan ng pagiging sakim mong ina. Aniya ng madiin bago tuluyang nilisan ang lugar na yon. Kung minsan na nga lang siyang bibisita sa magulang tapos ganun pa ang maaabutan. Sa bagay, wala nang bago sa mga magulang niya. Noon pa man ay puro away na ang mga ito. Nung bata pa siya hanggang ngayon, hindi man lang niya nakitang masaya at maayos ang pagsasama ng kanyang mga magulang. Kung hindi nagsisigawan ay nagbabangayan, kaya siguro lumaki siya ng mag-isa tanging si Manang Lota lamang ang lagi niyang kasama. Pumasok na siya ng sasakyang naghihintay sa kanya sa parking area ng gusali. Kaninang umaga pa siya nagtataka kung bakit hindi si Manong Ben ang kanyang driver. Nagpalit ba ng driver kasi hindi siya pamilyar sa taong to? Mukhang bagong driver. Nagpakilala naman sa kanya kanina pero mas gusto niya pa rin si Manong Ben. Mas mabait kasi ang mukha nun kung ikukumpara sa bagong driver niya ngayon. Itatanong nga niya mamaya kay Nanay Lota kung nasaan si Manong Ben o kay Lucas na lang. Tutal, si Lucas ang kausap nito noong nakarang araw. Baka may alam ang lalaking yun. Kuya Gibo, sa mall po tayo. Nang makasakay sa kotse ay agad siyang nagsalita.
Gusto sana niyang makasabay sa lunch ang mga magulang, pero dahil sa mga narinig at naabutan niya, nawalan siya ng gana. Siya na lang mag-isang kakain. Total, lunchtime na rin naman. Gusto niyang mag-fast food, kaya sa mall niyang gustong pumunta. Total, mamaya pa naman uuwi si Lucas. Wala rin naman siyang gagawin sa bahay. Napangiti siya ng lihim. Namimiss niya na agad ang asawa. Hindi niya alam, pero gusto niya na lagi na lang itong nakikita. Para siyang ewan talaga. Minsan, kakagatin na lang niya ito ng walang alamang lalaki. Hindi simpleng kagat, kundi may panggigigil talaga. Siya na lang tuloy ang naaawa sa lalaki, hindi man lang kasi nagpo-protesta. May ilang minuto rin habang nasa malalim siyang pag-iisip, hindi na nga niya namalayan na nasa tapat na sila ng mall. Nandito na po tayo, ma'am. Napaayos siya ng upo at tumingin sa harapan. Hindi niya talaga napansin, parang ang bilis lang nilang nakarating. Sa bagay, abala kasi ang utak niya sa pag-iisip sa lalaki. Kuya Gibo, eto. Inabutan niya ng 1,000 buo ang lalaki. Para saan po ito, ma'am? Kumain na po muna kayo, manong. Don't worry, hindi po ito ibabawas sa sahod niyo. Treat ko po ito. Salamat po, ma'am. Ayaw niya namang maging masama. Siya itong kakain tapos ang driver, hahayaan niya na lang. Hindi siya ganun. Kung gusto mo, sumabay ka na sa akin, kuya. Muli pa niyang wika. Napakamot ito ng ulot ngumiti na animoy nahihiya. Huwag na po, ma'am. Doon na lamang po ako kakain sa turo-turo sa unahan. Sige, kuya. Gusto niyang makagaana ng loob ang lalaki, pero kahit ganun ay talagang gusto niyang malaman kung nasaan si Manong Ben. Pagpasok niya sa mall ay may nakasabayan siyang nakabunggo sa kanyang balikat. Tila nagmamadali kaya't hindi siguro siya napansin. Oh, sorry miss, hindi ko sinasadya. It's okay. Nang mamukaan nila ang isa't isa, ganun na lamang ang ngiti nitong pinakawalan. Luna, ikaw ba yan? Ikaw nga. Tila nabigla pa sa nakikita. John? Umiti siya ng makasigurado. Si John ay kaibigan niya noong high school at nanligaw rin sa kanya, ngunit hindi niya sinagot. Sorry for him dahil hindi pa niya balak magkaroon ng boyfriend noon. Nag-usap sila at si John na rin ang nag-treat sa kanya for lunch. Sa McDo sila humantong dahil kanina pa niya talaga gustong kumain doon kahit marami namang fast food na nakahilera sa mall na yon. Balita ko may asawa ka na. Oo, meron na. He's lucky to have you, Luna. Hindi ako pinalad sa'yo noon. Tumawa ito, pero ramdam niya ang lungkot sa tawang iyon. Pasensya ka na dyan, mga bata pa tayo nun. Oo nga, hindi siguro tayo ang tadhana. Tama ka. Hanggang sa matapos silang kumain, patuloy lang ang kanilang kwentuhan tungkol sa buhay nilang pareho. Kailangan nang umalis ng lalaki dahil may trabaho pa raw ito. Nice to see you dyan. Inabot niya ang kamay para sa pakikipagkamay, ngunit yakap ang itinugon nito na kanya namang kinagulat. Ngunit mas nagulat pa siya nang may humatak sa kanya at mabilis na humandusay si John sa may lapag at nang tignan niya kung sino yon, si Lucas na nagbabaga ang mga mata. Bro, ano bang problema mo? Pilit na tumayo si John at pinunasan ng likod ng palad ang dumudugong bibig. Ang babaeng niyayakap mo ay aking asawa. The woman you were talking is mine. Mariin niyang sabi at muling sinuntok si John. Natatakot siya na baka kung anong gawin ito kay John dahil sa pangangatawan pa lang, malaki ang agwat nila. Lucas, ngunit hindi ito nakatingin sa kanya. Lucas, tama na, kaibigan ko lang siya, please, tama na. Iniharang niya ang sarili upang patigilin ang pagwawala nito. Ngayon niya lamang nakita ang ganitong side ni Lucas at talagang ito'y nakakatakot. Lucas, stop it please. Parang maiiyak na siya dahil sa galit na mukha ng asawa. Natatakot siya, takot na takot habang tinatawag ang pangalan ng kanyang asawa. Akma pa sana nitong aambahan ng suntok si John nang hawakan niyang braso nito at umiyak. Wala na siyang ibang magagawa kundi iyon. Doon lamang ito kumalma at tumingin sa kanya. Ang kaninang galit sa mga mata ay unti-unting naglaho, nabawasan ng kaba at takot. Sorry John, sorry sa nangyaring to. It's okay Luna, hindi ko alam na siloso pala yung asawa mo. Anito habang pinapahid ang dugo sa pumutok nitong labi. Tara na! Hawak pa rin niya ang braso ni Lucas, ngunit hinatak nito ang braso sa kanya at hinawakan ang kamay niya, kasabay ng paghila nito sa kanya palabas ng mall. Bakit mo sinuntok yung tao? Wala namang ginagawa sa'yo. Tumigil siya sa parking area at mariing tumitig sa kanya. He was hugging you, and that's bullshit. At malakas na sinipa ang isa sa sasakyang nakapark doon. Habang nasa sasakyan sila, hindi man lang ito umiimik. Pinilit niya itong kausapin pero hindi man lang sumasagot, kaya hinayaan niya na lamang.
Hanggang sa pag-uwi ng bahay, hindi man lang siya nito kinikibo. Dire-diretso ito hanggang sa library. Hindi niya nakinulit dahil may kasalanan din naman siya. Pagpasok niya ng guest room kung saan ang silid niya, bigla siyang nagtaka at natigilan. Wala na kasi roon ang mga gamit niya. Kaya lumabas siya at hinanap si Manang Lota at sa kusina niya ito nakita. Nay, yung mga gamit ko po. Aniya at nasa lababo ang matanda habang naghuhugas ng karni. Nagpunas muna ito ng kamay sa aprong suot bago humarap sa kanya. Pinalipat na ni President iha. Ha? Saan ho? Gulat niyang tanong. Ah, sa master's bedroom. Inutos niya sa akin kanina at kay Gibo. Hindi na siya sumagot. Tumalikod na lamang siya ng tahimik at muling umakyat sa taas kung saan ang master's bedroom. Pagbukas niya, tumambad ang mint green na kulay ng karamihan sa mga gamit ron. Maging ang mga beddings hanggang sa wall at mga mamahaling vase. Napakaganda. Ito ang paborito niyang kulay. Paano nalaman ni Lucas na gusto niya ang ganitong klase ng ayos? May indoor plants din na nakalagay sa tabi na patungo sa labas ng terrace. Ang kortina ay mint green din na may mga dahon pang design. She likes it. No, she love it. Masaya siyang naligot nagbihis. Naroon na rin lahat ng mga gamit niya sa walk-in closet. Kasama ng mga damit ni Lucas. Parang asawa na talaga siya. Wait, asawa na nga diba? Maghapon siyang nasa loob lang ng kwarto. Hindi siya lumabas dahil matapos niyang maligo, bigla na lang siyang inantok at nakatulog ng 4 na oras ng tuloy-tuloy. At nang makita niya ang oras sa wall clock sa itaas ng pinto, bigla siyang bumalikwas ng bangon. Gabi na pala. Aniya at tumayo. Inayos ang sarili bago lumabas ng silid. 6 p.m. na kaya't gabi na rin sa labas. Bumaba siya upang pumunta ng kusina. Ngunit si Nanay Lota lang ang nandoon. Hindi iha, mukhang nasa library lang maghapon. Tumango siya. Nagtanong kasi siya kung umalis ba si Lucas. Sige na, ipuntahan ko lang sa taas. Kumatok siya bago pumasok. Ngunit halos tumalo ng puso niya sa gulat nang mabungaran niya si Lucas sa tapat ng pintuan. Mukhang palabas na rin ito. Tinignan niya ito at bigla siyang nakaramdam ng guilt nang makita niya ang mukha nito na magkahalong pagod at lungkot ang pumapangibabaw. Where are you going? Walang buhay nitong tanong. Napalunok siya. Wala, kukuha lang sana ng aklat. Pagsisinungaling niya. Gabing-gabi na, bukas ka na magbasa. Ramdam niya ang lungkot sa bawat pagbigkas nito. Sobra-sobra tuloy ang pagka-guilty niya sa sarili. Sana pala, hindi na siya nag-crave ng fast food para hindi na siya napunta sa mall at nakita si John. Siguro, kung hindi yun nangyari, eh okay na sila ngayon. Hindi na siya umimik at sumunod na lamang sa sinabi nito. Isa pa, nagsinungaling lang naman siya kaya ayos lang. Pagpasok nila ng kwarto, dumiretso na si Lucas sa banyo. Siya naman ay naupo sa kama. Nag-iisip siya kung ano bang hakbang ang gagawin niya para humingi ng sorry sa asawang tila nasaktan niya ng sobra. Dibali na kahit wala siyang kasalanang ginawa, nagigilty kasi talaga siya kaya kailangan niya itong gawin. May ilang minuto rin bago lumabas ng banyo si Lucas. At walya lang sa kalahating katawan ang nakatapi dito. May nahuhulog pang mga butil ng tubig sa buhok at katawan. Mariin niyang kinagat ang ibabang labi. Hindi rin siya tumingin sa lalaki para kasing nanunuyo ang kanyang lalamunan sa tuwing susulyapan niya ang machong katawan nito. Ang sarap himasin ng abs nitong masyadong perfect. Pumasok na ito sa walk-in closet at nang lumabas, nakapadyam at sandong puti na. Kahit siguro anong isuot nito ay babagay. Hanggang sa maupo ito sa kama para matulog ay hindi man lang siya pinansin. Para siyang invisible sa ginagawa nito sa kanya, talagang nasasaktan siya. Pinilit niya itong kausapin pero tinitignan lamang siya. Let's sleep. Anito bago siya tinalikuran. Eh kung ganito lang rin naman pala, eh bakit pa siya pinalipat-lipat rito? Kung sa guest room sana siya eh siguro hindi siya masasaktan ng ganito ngayon. Para kasing baliwala siya sa lalaki. Pero hindi niya itututulugan hanggat hindi sila nagkakausap. Ayaw niyang matulog na may sama ng loob ang bawat isa sa kanila. Lucas, mahinahong bulong niya. Ngunit hindi ito sumagot kahit alam naman niyang gising pa ito. Lucas, she called Lucas again at talagang hindi siya titigil hanggat hindi ito sumasagot. Habang tinatawag niya ito, nanggigilid na ang luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam pero nagiging emotional na siya lately. Siguro gawa lang ng paninibago dahil ngayon lamang kasi sila nag-away. O kung away nga ba itong masasabi? Hanggat maaari, ayaw niyang may nasasaktan siya. Pero ano itong ginagawa niya? Sinasaktan niya ang asawa niya. Naglandas na ang luha niya sa pisngi, pababa sa kanyang unan. Pinilit niyang itago, pero napasingot siya nang hindi sinasadya
at narinig iyon ni Lucas dahilan para bumangon itong bigla. Mukhang naingayan ito sa kanya. Umiiyak ka ba? Are you okay, sweetie? Bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Nag-aalala nitong tanong. Lucas really gets scared and he called her sweetie again. Namimiss niya ang pagtawag nitong sweetie sa kanya. Kahit na isang araw lamang iyong hindi binabanggit ni Lucas. Why? Please tell me, sweetie. What do you want me to do? Say it, please. Halata niya nang nababalisa na si Lucas at hindi na rin alam ang gagawin at kung bakit siya nagkakaganon. At para matigil ang takot nito, niyakap niya ito habang umiiyak. Mahigpit ang yakap niyang iyon. I'm sorry. Wika niya habang patuloy sa pag-iyak. Sorry, kasalanan ko. Sana hindi na ako umalis. Sana dito na lang ako sa bahay. You don't have to say sorry. No, kasalanan ko yun eh. Kaya ka nagalit. Shh, enough, sweetie. It's okay now. Hinagod nito ang likod ng buhok niya. It's not your fault, so stop blaming yourself, please. I'm freaking out. Can you see? Bagya pa siyang tumawa. Kumalas siya sa pagkakayakap rito at hinawakan na magkabilang pisngi ng asawa. I'm sorry. I'm really sorry. Napaluha ulit siya. Hindi niya mapigilan. Hindi niya nga alam kung bakit. Napakababaw na lang ngayon ang luha niya. Muli naman itong nabalisa at napahawak sa batok nito na tila hindi alam ang gagawin. Stop crying, sweetie. You're making me worried. Please stop. He said and hugged her again. Hindi ka nagalit? So bati na tayo? Nakanguso niyang tanong habang umaagos pa rin ang mga luha. Okay, okay. I'm not mad at you. Siloso. Tinignan siya nito and Lucas nodded. Mumuso siya. Why? Because I want you. You're mine. Para tuloy na puno na naman ng paru-paro ang tiyan niya. Kinikilig siya. Kinagat niya ang ibabang labi at para hindi iyon makita ni Lucas ay yumuko siya. Naging panatag na siya kaya't dinalaw na rin siya ng antok. Niyakap niya ito ng mahigpit at bumulong. Wala ka namang dapat ikaselos. Dahil sa'yo lang naman ako. Idudugtong pa sana niya pero hindi niya itinuloy. Naramdaman niya ang braso nito na dumantay sa kanya habang nakahiga siya sa kabilang braso nito. Ilang sandali ay pumikit na siya at handa nang matulog. Ngayon pa lang sila nagkatabi sa isang kama at panatag na ang puso niya dahil ramdam niyang safe siya sa yakap ng asawa. Hindi niya alam kung nananaginip ba siya o gising pa dahil rinig na rinig niya ang pagbulong nito sa kanya. I love you. I love you so much, Luna. Did you like it? Nakangiting tanong nito sa kanya. Tumangutang siya para sa sagot. I know you did. Anito't niyakap siya habang sila ay nasa kama. 9 a.m. na siya nang magising. Pero si Lucas ay mukhang kanina pa ito gising dahil nakabihis na ito at mukhang papasok. Nawala tuloy ang ngiti sa mga labi niya. Iiwan na naman kasi siya nito sa bahay. Wala rin naman siyang ibang kasama doon kundi si Nanay Lota lang at si Gibo. Nang bigla siyang may naalala. Ah, Lucas, may tanong pala ako. Tumaas ang isa nitong kilay. Ano yun? Yung driver mo, yung si Manong Ben, nasa na ba siya? Ang maamong mukha nito ay napalitan ng kaseryosohan. I fired him. Matigas nitong tinig. Why did you do that? Napabitaw siya sa yakap ni Lucas at biglang humarap siya sa asawa. Bakit mo ginawa yun? Nagulat siya, kaya pala wala na si Manong Ben dahil pinaalis na pala nito. Hindi ko kailangan ng driver na kagaya ni Ben. Responsible kind of driver. Ano? Paano? Saan? Paliwanag mo nga ng maayos. Naguguluhan ako sa iyo eh. Iniwan ka niya sa birthday ng kaibigan mo, remember? Hindi ko rin siya makontakt when I need him. Nasaan siya? Wala, hindi man lang nagpaliwanag. Tahimik lang at humihingi ng pasensya. I don't need this, apologize. Kaya nga kinuha ko siya para may makasama ko all the time. Pero iniwan ka niya. Paano pala kung hindi kita dinaanan? Eh di hindi ka nakauwi. Stop right there. Ang sabi mo hindi ako hinintay? Yeah, Lucas. Ako ang nagsabi sa kanya na umalis na muna o maghanap muna ng masisilungang matino. Malakas ang ulan noon. Tapos nasa loob lang siya ng kotse. Naawa ako kaya sabi ko, balikan niya na lang ako. Pinaalis ko siya kasi ayaw niya rin namang pumasok sa loob ng resto ni Lily. Naawa lang ako. Isa pa, baka may dahilan naman si Manong Ben kung bakit hindi siya makontak at nakabalik agad. Huwag ka namang ganyan. Manong Ben is a good man. Alam ko yun. At hindi ka ba naawa sa tatlo niyang mga anak na nag-aaral? Siya lang ang inaasahan ng pamilya niya, Lucas. Mahaba niyang paliwanag. Hinawakan din niya ang kamay ng kausap at baka tumalab ang paghimas niya roon para maintindihan siya nito. Please, pabalikin mo na si Manong Ben. Just for me. Ako na lang ang magtatanong sa kanya kung bakit hindi siya nakabalik agad.
Noong gabi pa lang pumunta siya sa birthday ni Lily, pinaalis nito si Manong Ben, buntong hininga ang sagot ng lalaki. Please, nagmamakaawa niyang turan with matching pa-cute pa. Fine, matigas nitong bigkas. Talaga, salamat, salamat talaga. Napaluhod pa siya sa kama at inambahan ng yakap ang asawa. Napakahigpit ng yakap niyang yun habang dinadampian ng maliit na halik ang pisngi ng lalaki. Ngunit hinawakan nito ang magkabilang pisngi niya at mariing hinalikan nito ang mga labi niya. Di pa ako nagtutuwit. Pilit siyang kumakawala pero walang pakialam si Lucas. Hindi na siya nagprotesta dahil araw-araw niyang gustong matikman ang mga labi ni Lucas. Ewan ba niya? Masyado na yata siyang nababaliw sa taong to. Gusto niya rin itong nakikita at nahahawakan. Parang kakaiba pero iniisip niya na baka ganun lang talaga kapag napapanatag ka sa isang tao. Marahang gumalaw ang kamay nito ngunit tinapik niya ang palad ng asawa. Hoy, ano yan? Di ba may pasok ka pa? Huwag na lang kaya akong pumasok. Dito na lang kaya ako. Piningot niya ang ilong nito. No! Tumawa ng mahina si Lucas bago tumayo. Okay, I need to go, sweetie. Late na ako sa meeting. Anito kaya tumayo na rin siya para ihatid ito sa pintuan. Hindi pa kasi siya nakakapag-toothbrush o ligo man lang. Nasa katawan pa niya ang amoy ni Lucas. See you later. Anong gusto mong pasalubong? Hawak nito ang magkabila niyang kamay. Pakwan na yellow ang laman. Tapos 2 pieces of pongka na green at manggang hilaw 1 kilo with bagoong na maanghang. Gusto ko yung sa Q-Mart ha. Natigilan si Lucas. Nagtataka at tila nagsisisi dahil nagtanong pa ito. Napakamot ng batok dahil sa hirap at dami ng pinapabili niya. Why? Tumaas ang kilay niya. Pwede bang sa malapit na fruit stand lang ako bumili? Biglang nang gilid ang luha niya. Maging siya ay nagugulat na lamang din sa sarili. Dahil kailangan ba talagang iyakan ang suggestion ni Lucas? Pero kahit ganun, tumulo pa rin ang nagbabadyang mga luha sa kanyang pisngi. Okay, bibili ako sa Q-Mart, sweetie. Please stop crying. Niyakap siya nito at hinagod ang likuran. Sa Q-Mart nga kasi dapat eh. Hikbi niyang sambit. Oo, sige na, sa Q-Mart na. Hindi ako papasok kapag umiyak ka. Tumigil naman siya. Baka kasi siya pa ang dahilan para hindi ito pumasok. Nabanggit pa naman ito kanina na may meeting daw siya at late na. Nang makaalis si Lucas, naligo na siya at nagbihis. Bumaba na rin dahil nagugutom na talaga siya. Bumungad agad naman si Manang Lota na paket na rin para puntahan siya sa kanyang silid. Kumain ka na ihat ang halin at hindi ka pa nag-aagahan. Sige na eh. Ngumiti siya sa matanda bago sumunod dirito papanhik ng dining. Ipinatong niya ang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa tabi niya bago nagsandok ng kanin. Nay, kain na tayo. Nasaan po si Kuya Gibo? Sabayan niyo na ako, Nay. Ay nako, kumain na kami, iha. Huwag ka na mag-alala sa amin, kumain ka na lang. At tumawag pa lang mami mo sa landline. Hindi ka raw kasi makontak. Bakit daw po? Aalis yata sila ng daddy mo papuntang Japan this weekend. Nag-abiso na baka umuwi ka raw o bumisita na wala sila. Nagkibit balikat na lamang siya. Pero talagang nagtataka siya. Noon kasi bago siya ikinasal, ay lugmok na ang company ng kanyang mga magulang. Napaiyak na nga rin noon ang mam niya dahil may sulat na galing sa bangko na kinukuha na ang kumpanya dahil sa mga utang ng mga ito. Ngunit ngayon, bakit nagbago ang lahat? Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari, kung ano ba ang dahilan ng lahat ng nangyayari at tungkol sa narinig niya sa usapan ng kanyang amatina last time. Gusto niyang malaman kung tungkol saan yun. Malaking katanungan ang bumabara sa kanyang isipan. Dalangin lang niya na walang kinalaman ang pagpapakasal niya sa lahat ng yun. Bakit, iha? Tanong ni Manang Lota nang tumigil siya sa pagkain. Tumayo kasi siya at tinakbo ang lababo at sunod-sunod na nagduwal. Sumunod naman agad ang matanda't kumuha ng tubig para sa alaga. Hinagod din ito ang likod niya. Ayos ka lang, Luna. Bakit, may kinain ka bang hindi mo nagustuhan? Lahat naman ang hinain ko yung mga paborito mo ah. Uminom muna siya ng tubig bago sinagot si Manang Lota. Wala naman po. Ayaw yatang tanggapin ng sikmura ko ang pagkain. Magagatas na lang po muna ako, Nay. O sige, Nay, pagtitimpla kita. Maupo ka na muna. May duda si Manang kung bakit nagkakaganito si Luna. Pero ayaw niyang pangunahan ng mag-asawa dahil mas magandang sila ang makatuklas sa sarili nilang paraan. Pag upo niya ay may nag-notif naman sa Facebook niya. May nag-message kahit binuksan niya iyon. Luna, pwede ba tayong magkita? May sasabihin lang ako sa'yo. Si Derek ang nag-chat sa kanya. Napakunot noo siya. Sa tinagal-tagal na hindi nito nagparamdam sa kanya, tapos gugulatin siya ng ganito. I need to talk to you. May mga dapat kang malaman. Muli nitong chat. Hindi niya yung binigyan ng pansin.
uminom na lang siya ng gatas para siya ay mahimasmasan. Iha, magpa-check up ka kaya? Walang ano-ano na sambit ng matanda. Sige po nay, gusto ko nga ring malaman kung bakit ako nagkakaganito. Aniya, habang patuloy sa paglagok ng maligamgam na gatas. Gusto mo bang samahan kita? Tumingin siya sa matanda. No need na po nay, kasama ko naman po si Kuya Gibo. Sige bo ay kasama ni President Iha. Kumunot ang noo niya. Sino pala ang driver niya kung ganun? Nandiyan naman si Ben. Siya na lang ang driver mo. Di ba siya ang gusto mong driver? Ngumiti siya ng malapad. Bumalik na po si Manong Ben. Oo, ngayon-ngayon lang. Lumingon siya sa gawin ng sala. Manong Ben! Tawag niya sa papalapit na lalaki. Ang bilis naman ang tugon ng asawa niya. Ilang saglit lang, tumunog ang cellphone niya. May nag-text. Your wish is granted, sweetie. Happy now? Umiti siya habang nagre-reply. Salamat, I love you. Pero hindi siya sure kung tama ba yun, kaya akma niyang buburahin ang tatlong huling mga salita. Ngunit ang erase ay hindi napindot dahil sa send na punta ang thumb niya. Halos sa bunutan niya ang buhok ng namalinang pindot. Pinilit niyang ibalik pero paano babawiin hanggang mag-reply si Lucas. Are you sure? Tila nagdadalawang isip siya kung babawiin o hindi. Alang ang sabihin niyang wrong send. Hindi na siya nag-reply kaya biglang tumawag si Lucas at taranta siya kung anong dapat na sabihin. Bakit ba ang tanga mo, Luna? Bulong niya na lamang. Nagtataka naman ang dalawang kasama niya. Nagkakatinginan kung bakit hindi mapakali ang kanilang amo. Hey! Tinapik siya ni Luis nang mapansing nakangiti siya ng mag-isa habang nakatanaw sa glass window ng kanyang opisina. Masaya ka yata, bro? Shut up! Saway niya nang tumawa ito na animoy nang aasar. It's Luna, right? Hindi siya sumagot. Wala ka bang balak na sabihin ng totoo? Nag-isip muna siya bago sumagot. Huwag muna ngayon, Luis. Napabuntong hininga ang kanyang pinsan. Gwapo si Luis at halos magkasing tangkad lamang sila nito. Yun nga lang ay moreno si Luis habang siya naman ay labanusang kutis. Ang akin lang ay huwag mo na sanang patagalin ang lahat bago sabihin dahil ayon sa source ko, nakauwi na raw si Derek ng bansa last week. Siya ay natigilan. Si Derek Luciano ay isa sa mga masugid na manliligaw ni Luna noong college days nila. Yun lamang, ahead siya sa lalaki ng ilang taon habang si Luna noon ay first year college pa lang. At simula nang makita niya ang babaeng asawa niya ngayon ay pinabantayan niya na ito. Walang nagtatangkang manligaw kay Luna dahil sa mga pananakot na ginagawa nila ng palihim. Walang kaalam-alam si Luna na may nagbabantay at nagmamasid rito nang hindi nito nalalaman. Matagal niya nang kilala si Luna. Noon pa man pero wala siyang lakas ng loob na manligaw dahil mas matanda siya rito ng 7 taon. Hindi sila ang bumugbog rito kundi ang ibang prat na may galit rito. May balak rin sana noon sila ni Luis na takotin ito. Ngunit naunahan lang ang kanilang grupo. Ang ginawa lang nila ay ipakick out si Derek upang maawat ang panliligaw nito sa dalagang lihim na minamahal ni Lucas. Ginawan iyon ang paraan ni Luis at ng mga kaibigan nito at matapos nun, umalis si Derek patungong abroad para umiwas na rin sa kanila. And now, bumalik na muli ito pero hindi siya papayag na makalapit ang lalaking yun sa kanyang asawa. Never! About sa company ng in-laws mo, naayos mo na ba? Naupo ito sa couch at dumipa na anamoy pagod na pagod. Pumikit rin habang hinihilot ang sentido. Nothing to worry about. Aniya at bumalik sa swivel chair at muling hinagilap ang mga papeles na pipirmahan. Kamusta ang trabaho sa Zambales? Naayos na ba yon? Tinutukoy niya ay ang construction na pinamamahalaan ng company nila. Last time ay nag-report sa opisina na substandard ang mga materyales na ginamit kaya't gumuho. Mabuti na lang at 3 tauhan lang nila ang minor na injured. It's okay, naayos na yun. Napalitan na rin ang architect at ang mga foreman siyang nagkuntsabahan para magkapera sila ng hindi pinagpapawisan. Good. Tumunog ang cellphone niya. May nag-text kaya't kinuha niya yun at binasa. Hindi rin magtatagal at mawawasak rin kita, Lucas. Just wait for it. Ako din ang gagawa ng ikasisira ng buhay ninyo. Lalo ka na. Nagulat siya pero hindi naman nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Agad niyang tinawagan ang number na nag-text. Hindi niya kilala dahil unknown number iyon. Ngunit out of coverage na agad ng tawagan. Luis, come here.
tawag niya sa pinsan na mukhang tulog habang nakaupo at nakadikwatro. "Hey, Luis!" Kinuha niya ang ballpen sa tabi at binato sa lalaki. Agad namang nakailag ang binata. "What? Inaantok ako, istorbo. Look at this!" Inabot niya ang cellphone. Tinignan naman iyon ng lalaki. Ilang ulit nitong binasa ang mensahe. "Kilala mo yan at kilala ko rin. Mukhang hindi niya nakakalimutan ng lahat, bro. Trace this number." Tumayo siya at sinuot ang coat. "Where are you going? May meeting ka pa this morning." "I need to go home early." "Fine, pero may bayad ang serbisyo ko ha." "I know, just do what I want. Unahin mo ang pag-trace sa number at tawagan mo ko agad." Aniya, bago lumabas ng opisina. "Maraming salamat po ma'am sa pagpapabalik sa akin." Nakangiti si Manong Ben habang nagmamaneho. "It's nothing, Manong Ben. Isa pa, kasalanan ko naman ho." Patungo silangin sa hospital para magpa-check up upang malaman kung bakit siya nahihilo at kadalasang nagduduwal lalong-lalo na tuwing umaga. Antukin na rin siya sa maaga pa lamang ay gustong-gusto niya ng matulog. Lagi rin niyang gustong naaamoy ang asawa. Kaya nga pati ang labahang mga damit nito ay inaamoy niya sa tuwing namimiss niya ang lalaki. "May dalawang college po kasi ako at isang senior high. At eto lang din po yung inaasahan namin sa araw-araw. Pasensya ka na Manong ha, nawalan ka ng trabaho ng di oras dahil sa maling konklusyon ni Lucas." "Okay lang naman po yun ma'am, tama naman po si President. Dapat po, hindi kita iniwan dahil trabaho ko naman po yun." Napabuntong hininga siya. Kahit walang kasalanan si Manong Ben, nagpapakumbaba pa rin ito. Kaya nga naawa talaga siya dahil unfair kasi, wala itong kasalanan. Siya ang dapat nasisihin sa lahat. Pero okay na rin naman kaya nagpapasalamat pa rin siya kay Lucas dahil mabilis itong pakiusapan. Tumunog ang tiyan niya. 10:34 AM pa lang nang sulyapan niya ang cellphone pero gutom na siya agad. Oo nga pala, wala siyang kinain kaninang umaga at tanging gatas lamang ang kanyang ininom. "Manong, pwede bang dumaan muna tayo sa mall? Nagugutom kasi ako." Tumawa ng mahina si Manong Ben. "Sige po ma'am." Pagdating sa Gaysano Mall, pinark ng driver niya ang sasakyan sa parking area. May drive-thru pero ayaw niya doon. Gusto niya talaga sa loob ng mall bumili. Naiinis na talaga siya sa sarili. Bakit kaya ganun siya? Ang arte-arte na niya. Gayong noon naman, hindi siya mapili. Mapa-drive-thru o kung saan mang resto, kumakain naman siya. Tapos ngayon, hindi na dahil ang gusto talaga niya ay sa loob ng mall bumili ng kakainin. Sinamahan siya ni Manong Ben kahit ang sabi niya ay sa kotse na lamang siya hintayin. Kabilin-bilinan daw kasi ni Lucas na lagi siyang samahan kahit saan man siya magpunta. Sa Jollibee siya bumili ng pang-lunch, take-out dahil may schedule silang inahabol sa hospital. 11 AM kasi yun at 10 AM na kaya sa sasakyan na lamang niya ito kakainin. Si Manong Ben ang nagbit-bit nang palabas na sila ng mall. Nauna si Manong Ben at siya naman ay nakasunod lamang. Ngunit nang may tumawag sa kanyang pangalan, napalingon siya. "Derek?" Nag-aalang ang wika. Patakbong lumapit ang isang matangkad na lalaki at naka-polo shirt at maong nakupas. Pero bumagi naman iyon dahil maputi ito. Naka-sneakers na mukhang naligaw lamang sa mall. "Ikaw, kamusta ka na?" Binalingan niya muna si Manong Ben at sumenyas na mauna na ito't susunod siya. Tumalikod ang driver kaya muli siyang tumingin sa kausap. "Tara, magkwentuhan muna tayo. Maaga pa naman, may pupuntahan ka ba?" Tuloy-tuloy nitong tanong. Oo sana eh. Napalis ang ngiti sa labi nito. "Ang daya mo, nawala ka na lang ng parang bula." Aniya, habang paupo sila sa isang bench sa loob ng mall, mas pinili niyang kausapin ng lalaki kaysa unahin ng check-up para kasing may gusto itong sabihin sa kanya at mukhang importante. "Alam mo ba, nung college tayo, gustong-gusto na kita pero hindi nangyari yun." Bumuntong hininga ito na may halong pagsisisi at lungkot. "Bakit ka pala umalis?" "Sasagutin na sana kita pero ang sabi sa akin ng mga classmate natin, umalis ka na raw ng bansa." "I'm sorry Luna, kailangan kong gawin yun for my safety." Kumunot ang kanyang noo. "Safety? Why? Kapag ba sinabi ko sa iyo, maniniwala ka sa akin?" Ngumiti ito ng hilaw. "Try me." "Si Lucas Sebastian, ang asawa mo ngayon, right? Nakuha ka lang talaga niya." "What do you mean?" "Noon pa man, kilala ka na ng asawa mo Luna. Planado niya ang lahat ng to." "Derek,
masamang akusa ng isang tao na walang ebidensya. Tumaas ang kanyang tono para kasing nakakainsulto ang bawat salita nito. Hindi pa ba ako ebidensya, Luna? How about this? Itinaas niya ang maong pants at lumantad doon ang bakal na binti. Gulat na gulat siya nang makita yun. What happened to that? Bigla siyang naawa sa kausap. Paano nawala nito ng binti? Gayong normal na estudyante naman ito nun. Kagagawan dito ng barkada ng asawa mo. Tinakot nila ako. Sinaktan at tinangkang ihulog sa tulay nang wala ng buhay kapag hindi kita tinantanan. Kaya kailangan kong umalis para sa buhay kong pinagbabantaan nila. Kahit itanong mo sa asawa mo, alam niya ang tungkol dito dahil sila ang may kasalanan. Hindi niya alam kung ano ang paniniwalaan dahil hindi niya alam kung totoo ba o nagsisinungaling lang ang sinasabi nito. Bakit hindi ka nagsumbong sa pulis? Kilala mo si Lucas, nasa kanyang lahat ng kapangyarihan. Lolo pa nila ang may-ari ng private school na yun. At paano naman ako magsusumbong? Eh pera-pera ng otoridad ngayon. Patawarin mo ko, Luna. Naging duwag ako pero hindi na ngayon. No, this is not true, Derek. You're lying. Halos sumabog ang utak niya. Hindi magagawa ni Lucas na manakit ng ibang tao. Ask your parents. Nagtataka siguro kung bakit kamuntik nang mabankrap ang company ninyo. Pero muling bumalik sa dati. Ask them. Alam nila ang lahat. Huwag ka nang magbulag-bulagan, Luna. Alamin mo kung anong totoong nangyari at malalaman mo yan. Nagrarambol sa isip niya ang mga sinasabi ni Derek. Idagdag pa na nagugutom na siya. Bigla ring sumakit ang kanyang ulo. Parang mahihimatay na siya sa pakiramdam niyang yun. Luna, are you okay? Napasandal siya sa balikat ng lalaki habang sapo ang ulo. Derek, nahihilo ako. Luna, hey! Luna, wake up! Narinig niya ang sigaw ni Derek bago siya nawala ng malay. Nagising siya sa liwanag na tumatama sa mga mata niya. Kinurap-kurap ang mata at nakita niya si Derek sa kanyang tabi. Luna, you're awake. Wait me here. Tatawagin ko lamang ang doktor. Hindi siya sumagot at pinakiramdaman niya lamang ang paligid. Marahan siyang gumalaw upang sipati ng katawan. Nakaramdam siya ng pananakit ng muscle sa bandang tiyan at balakang. Inilibot niya ang paningin nang makaupo sa puting kama. Nasa ER pala siya. Ayaw niyang magtagal rito. Kahit kailan kasi, hindi talaga niya gusto yung amoy ng hospital. Luna, huwag ka munang gumalaw. Nandito na yung doktor mo. Lumapit si Derek kasabay ng babaeng doktor. Ngumiti ito sa kanya. Doc, ano ang findings? Tanong ni Derek. Tinignan nito ang hawak na papel bago nagsalita. Well, Miss Montemayor, tumingin siya kay Derek. Mukhang ito ang nag-fill up ng form. Alam nitong kasal siya kay Lucas, pero hindi nito ginamit ang apelyido niya sa kasalukuyan. Umiwas ito ng tingin at ibinaling sa doktora ang mga mata. There's nothing to worry about dahil kasama sa pagbubuntis sa mga nararanasan mong symptoms. Ito ay bahagi lang ng unang buwan ng iyong pagbubuntis. Ang masasabi ko, iwasan lagi ang ma-stress at mag-isip dahil makakasamain sa iyo at sa baby mo. Her lips parted, kaya hindi agad siya nakasagot. Tila pilit inaabsorb sa utak niya ang mga sinabi ng doktora. Buntis ako? Nangangatal niyang tanong. May namumuo na ring mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat na maramdaman. Hindi na kasi siya sigurado sa lahat, lalo na sa mga sinabi ni Derek. Yes, at 5 weeks ka nang nagdadalang tao. Congratulations! Mas makakabuti kung sa OB ka magpatingin sa mga susunod upang mabigyan ka ng proper check-ups. Tahimik lang siya at hindi na rin nagsalita pa. It's your first time? Tanong ng doktora at tumango lamang siya para sa sagot. Matapos magbili ng doktor, lumabas na rin sila kasama si Derek na nakaalalay lamang sa kanya. San kita ihahatid? Tanong nito sa kanya. Sasakay na sana siya sa kotse ni Derek nang makita niya si Manong Ben. No need, kay Manong Ben na lamang ako sasakay. Mabuti na lamang at sinundan siya ni Manong Ben. But, don't worry about me, Derek. I know what to do. Salamat sa concern mo. Salamat din sa pagdala sa akin sa hospital. Yun lamang ang sinabi niya at hindi na rin naghintay ng sagot mula sa lalaki dahil sumakay na siya agad sa sasakyang nasa tapat lamang. Unang umalis ang kanilang kotse bago naman sumunod ang sasakyan ni Derek. Nakita pa niya itong lumiko sa kabilang lane. Ma'am, saan po tayo? Sa bahay, Manong. Kailangan niyang malaman ng lahat. Kailangan niyang alamin kung ano bang mangyayari bago siya gumawa ng desisyon.
Derek is a friend at hanggang sa kwento lang siya bumabase. Hindi niya alam kung nagsisinungaling o nang bibintang lamang ito. Kailangan niyang malaman mula sa mga magulang nito ang totoo. Ang parents ni Derek ay isa sa mga stockholders ng kanilang company at close naman sila ng ina ng binata. Baka sa pagtatanong sa ina nito, makakuha siya ng clue. Wala talaga siyang kaalam-alam na may mga ganoong nangyari sa masugid niyang manliligaw noong sila ay college. Saan bahay po, ma'am? Sa bahay ng parents ko. Alam niyang mamayang 2 PM pa ang flight ng ama at ina niya at kung ahabol siya ay magkikita pa sila. She needs to talk to them. Tsaka na lamang niya dadaanan ng company matapos niyang makausap ang mga magulang. Nang makarating doon, dali-dali siyang bumaba at diretsyong pumasok sa sala. Ma'am, Dad? Nasa labas ang kotse ng daddy niya at ang mga bagahe kaya alam niyang nandito pa ang mga magulang. Ma'am, muling tawag niya at dumiretso sa dining area. Luna, why are you here? Takang tanong ng kanyang ina. Napalingon din ang lahat ng naroroon. Iha, naglunch ka na ba? Tara, sumabay ka na sa amin ng Tito Frederick mo at Tita Luciana mo. Tumingin siya sa ama na nasa gitnang bahagi ng dining na kapwesto. Lumingon siya sa kaliwang bahagi. Naroon ang mga taong gusto niyang makausap maliban sa mga magulang niya. Ngumiti siya ng pilit at lumapit. You're so beautiful, Iha. Kung sana kayong nagkatuluyan ng anak kong si Derek, baka magbalai na kami ni Helga. Nagtawanan sila habang nasa harap ng pagkain. Yeah, sayang nga eh. Mahinang usal ng kanyang ina naman. By the way, halika na. Nakisabay na rin kami ng lunch dahil paalis na rin ang dad at mamo. May importante kaming dinala rito at dahil lunch na, nakikain na lang kami. Tumawa pa ito ng mahina. Ganun ho ba? Ngumiti siya kahit hindi maganda ang nararamdaman niya. Umupo siya na anime normal lang lahat. Isa pa, nagugutom na rin talaga siya. She need to eat right now, lalong-lalo na at hindi lang siya ang kailangang alagaan dahil dalawa na sila ng anak niya ngayon. Matapos ng tanghalian, sinundan niya ang daddy niya sa library nito habang ang mom ni Derek at ama nito ay nag-uusap kasama si Helga na kanyang mami. Dad, ano ho bang totoo? Unang tanong niya rito. Anong totoo, anak? Malumanay na tinig nito. Sabihin niyo sa akin, may kinalaman ba ang kumpanya para ipakasal niyo ko kay Lucas? Tumigil ito sa pagliligpit ng mga papeles na nilalagay nito sa folder. San mo naman na ba? Just tell me, Daddy. Sabihin niyo sa akin ang totoo ngayon dahil gusto ko ng katotohanan. Pigil ang kanyang galit. Ayaw niya kasing maulit ang nangyari kanina. Kahit pa ba may kung anong kasalanan si Lucas, ay anak niya pa rin ang nasa sinapupunan. At wala itong kinalaman sa mga nangyayari ngayon. Bumuntong hininga ito. Oo, lubog na sa utang ang company natin noon, anak. At tahatake na rin ang bangko. Pero dahil sa awa ko sa mga trabahador at empleyado natin, gumawa ko ng paraan. Imbis na sa bangko babagsak ang kumpanya, binenta namin ni Helga kay Lucas Asuncion. Nang mga panahong yun ay handa ring magbigay ng bilyon. Kapalit ka. Natamemi siya. Anong kapalit siya? Anong nangyayari? What? I'm sorry, anak. Kasalanan ko ang lahat. Kung hindi ko sana hinayaan yung ina mo na malulong sa kasino, sana hindi tayo nabaon sa utang. Sana kung hindi ako naging sunod-sunuran kay Helga, sana hindi ka namin ipinambahid kay Lucas. Bilyon ang binigay niya sa amin at ikaw ang kapalit. Bukod sa company na ibabalik niya sa amin, hindi ako sa ngayon, ngunit wala nang ibang pagpipilian, anak. Patawarin mo si Daddy, naging mahina ako kaya ito ay nangyari. Nanggigilid ang luha niya habang nakikinig. Ibinenta niyo ko? Tradisyon kanyo, Dad? Saan ang tradisyon doon, Dad? Ang sarili ninyong laman at dugo, ibinenta niyo lamang? Kaya pala bigla ang pagbalik ng ating negosyo dahil pala sa perang pinagbentahan. Napakagagaling ninyo mga magulang. Ang gagaling ninyo. Masaya na ba kay Dad? Siguro si Ma'am ang napakasaya dahil maggagawa na niya ang magsugal hanggang sa magsawa. Tapos ako ang isinakripisyo ninyo. Ako ang bayad sa mga utang ninyo. Patuloy sa pagdaloy ang kanyang luha. Patuloy na animoy walang katapusan. Patawarin mo ko, anak. Lumapit ang ama niya para sana yakapin siya. Ngunit umatras siya at mabilis na lumabas ng silid na yun. Patuloy sa pag-iyak si Luna. Hindi niya na kasi alam kung ano bang nangyayaring ito. Luna, why are you crying, Iha?
Tumigil siya sa harapan ng kanyang ina at mga bisita nito. Masaya na ho ba kayo? Dahil sa akin, nagagawa na ninyo ang gusto nyo. Ngumisi siya ng mapanginsulto. Luna, ano bang sinasabi mo? Ngunit hindi niya na sinagot ang tanong at lumabas na ng bahay. She need to go somewhere else na walang ina't ama niya ang makakaalam. Kahit sandali lang, magpapahinga lamang siya kahit sandali lamang. Luna, iha. Tinawag siya kaya't lumingon siya. Ang ina ni Derek yun, sasakay na sana ng kotse pero hindi natuloy. Bakit po? Pilit niyang inayos ang pakiramdam. I'm sorry sa mga nangyari, kung ano man yun. Mabait ang mukha ng babae halatayin sa tinig at anyo nito. Itatanong na ba niya ang tungkol kay Derek o sa susunod na lang? Kilala mo si Derek, our son, right? Lagi kanyang kinukwento sa akin nun habang nasa state kami. He's so in love with you. Pero dahil sa pangbubuli at pananakit ng mga schoolmates niya, dinala namin siya sa abroad, lalo na nang mabali ang kaliwang binti nito. Ang kaninang masayang mukha ay napalitan ng lungkot at hinanakit. Bakit po? Kahit alam niya kung anong dahilan, ay nagtanong pa rin siya. Dahil sa asawa mo, siya ang may gawa nun. Pinalo daw ni Lucas ng tubo kaya't nagkaganon. Nasira ang buhay ni Derek na nag-iisa naming anak. Wala kami magawa dahil malakas ang pamilyang yun, lalo na at makapangyarihan sila. Higit kanino man dito sa atin. I know someday, may taong gaganti para sa anak ko. At narito nga kami para sana makiusap kay Helga na sana kung pwede kang pakiusapan. Tila nag-iba ang boses nito. Pakiusapan? Ano ho? Iwanan mo siya para kahit papaano maisip niya ang mga kasalanang ginawa niya sa ibang tao. Hindi niya alam kung plastic ba ang babaeng ito o nagbabanal-banalan lamang. Parang may tinatago kasing kademonyohan. Bakit ko gagawin yun? Para saan? Ano makukuha ko? Isa pa, sigurado ho ba kayo na si Lucas ang may gawa nun? Paano kung hindi siya? Paano kung may sani sa Goodman? Hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya pinalaking walang ya. Tumaas ang tono ng boses nito. Pasensya na po pero hindi ko gagawin ang gusto ninyo. Mauna na ho ako. Sige, huwag kang lumayo nang madamay ka sa lahat ng to. Hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin. Wala siyang pakialam. Basta ang alam niya, gulong-gulo na siya ng mga oras na to at hindi na alam kung ano ang tama at dapat niyang paniwalaan. Pagka-uwi niya, bumungad agad si Lucas sa pinto ng bahay. Halatang nag-aalala ito sa klase ng anyo nito. Ibinaba rin ito ang telepono. Mukhang may kausap bago pa siya dumating. Totoo ba, Lucas? Tanong niya agad sa lalaki. Kumunot ang noon nito na hindi alam ang tanong niya. Totoo ba? Namuntik mo nang mapatay si Derek? Totoo bang ikaw ang bumili ng company namin? Sumagot ka! Gusto niya ng klarong paliwanag. Ayaw niyang magdesisyon nang hindi naririnig ang side ng asawa. Kung asawa pa bang imaituturing dahil sa mga ginawa nito. Ngunit hindi ito sumagot at nayuko lamang. Si Derek ba ang nagsabi niyan sa'yo? Just answer me, Lucas. Kailangan ko ng sagot. Kailangan bang manakit ka ng tao o pumatay para lamang sa isang babae? Are you out of your mind? Sunod-sunod na pumatak ang kanyang luha. Paano niya nagawang magpakasal sa lalaking may nakatagong kademonyohan sa puso? Sumagot ka, Lucas. I need an answer. I need your answer to my question. Tahimik lamang ito. Totoo nga? Totoo ba? Para siyang lantang gulay na natigilan. Binili mo rin ako sa mga magulang ko? Ginamit mo ang kumpanya para tuluyan ako mapasayo. This is all your plan. Planado ang lahat. At ako itong sitanga na nagpagamit sa'yo. How dare you, Lucas? Napakasama mo. That's not true. Mahina nitong usal. Ayoko na, Lucas. Maghiwalay na tayo. Dahil noon pa man, pilinano mo ng lahat ng to. Isa kang mapagkunwaring lalaki na gagawin ng lahat kahit ang manakit ng iba para lamang sa isang bagay. Nagawa mong saktan si Derek. Ako pa kaya? Ayoko na. Maghiwalay na tayo. No, no. You can do that. Please don't. Sagot ni Lucas. Ngunit tumalikod siya at dire-diretsong tinungo ang kwarto nilang mag-asawa. Kumuha siya ng maleta sa walk-in closet at kumuha ng mga iilang gamit. Aalis siya para makapag-isip. Hindi na kasi na-absorb ng utak niya ang lahat ng mga nangyayari. Baka mabaliw siya kapag hindi niya ito ginawa. Para siyang tanga.
isang napakalaking tanga dahil naniwala sa mga sinabi ng lalaking to. Pare-pareho lamang silang lahat, ang mga magulang niya, si Derek at ang ina nito at lalong-lalo na si Lucas na dahilan ng lahat ng to. Nang pababa na siya ng hagdan, ay nasa ibaba si Lucas at naghihintay na may namumulang mga mata. Halatang umiyak ito pero wala siyang pakialam. Alam lamang niya ngayon ay galit siya. Galit na galit sa pagpapaikot sa kanya, sa kasinungalingan ng lahat ng nasa paligid niya. Lumapit ito sa kanya at takmang yayakapin siya nang ihampas niya ang bag na dala sa lalaki. Ngunit hindi man lang ito umilag, naanimoy hanggang tanggapin ang lahat ng pananakit niya kung sakali. Umiyak siya at pilit na kumakawala sa yakap nito. She slapped him, punched him on his chest, pero hindi ito umilag at tinatanggap nito ang lahat ng pananakit niya. Please, don't leave me, Luna. Bitaw! Hiyaw niya habang patuloy siyang niyayakap ni Lucas. I love you, bulong nito sa kanya. Sabing bitawan mo ko, wala man lang kayong sinabi. O ikaw, wala ka man lang sinabi sa akin. Hindi ako produkto, Lucas. Hindi ako bagay na bibilihin mo. Para lang pala akong gamit sa'yo. Binili mo para gamitin lang. Napatawa siya ng pagak habang luhaan ng mga mata. Pagkarating niya sa gate, pinasok niya ang maleta sa kotse ni Lily. Si Lily ang contact niya na pumunta sa bahay nila. Pasalamat siya at hindi siya nito binigo. Ngunit natigil siya nang naramdaman niyang yumakap na naman si Lucas sa kanyang likuran. Napakahigpit na yakap iyon. Kinulong siya nito sa malalakas nitong braso. Please, Luna, don't leave me. Sweetie, please, don't leave me. Please, forgive me. She was stunned dahil hindi sa sinabi nito, kung hindi dahil sa garalgal nitong boses. Kahit ano gagawin ko, please, huwag mo lang ako iwanan. Please, Luna, sweetie, I can't live without you. Napaluha siya, pero hindi yun dahilan para hindi niya ituloy ang nais. Hindi siya laruan at hindi siya bagay. Tao siya na nasasaktan din. Nagkamali ako. Hindi pala kita lubos na kilala. Akala ko'y okay na ang lahat, pero hindi pala. Hindi ganun kadaling tanggapin ang lahat, Lucas. Ang sakit. Ang sakit sa puso. Umikot ito sa harapan niya at lumuhod habang nagmamakaawa. We can work it out. Curse me, hurt me, or even sue me. Tatanggapin ko ang lahat ng yun, sweetie. Huwag mo lamang akong iwan. Gagawin ko yung lahat. Mapatawad mo lamang ako, please. Huwag mo kong iwan, Luna. Please, huwag mo kong iwan. You're my life, sweetie. Ngunit matigas ang puso niya, tumigas dahil sa mga nalaman niya. At kahit ano pang sabihin nito, hindi na magbabago ang kanyang desisyon. Kumawala siya sa pagkakahawak nito at humakbang palabas ng gate. Luhaan ang mga mata. Gusto niyang humagulugol, pero pinilit niyang maging matatag. Pinilit niyang ilaban ang isip sa puso niya na sumasalungat sa lahat ng mga ginagawa niya. I love you, Luna. I love you, please. Please don't leave me. Please, I'm begging you, please. Sweetie, patawarin mo ko. Please, give me one last chance. I'm sorry. I'm really sorry. Please don't leave me. Pumasok siya ng kotse, ngunit hinawakan nito ang kanyang braso. Ngunit iwinaksi niya iyon at mabilis na isinara ang pintuan. Lily, tara na. Hiyaw niya sa kaibigan na mukhang umiiyak na rin sa mga nakikita. Pinaandar nito ang kotse at mabilis na pinaharurot. Lumingon pa siya at naroon lang si Lucas sa gitna ng kalsada habang nakaluhod at patuloy na umiiyak. Hindi niya na napigilan ang sarili. Humagulgol na siya ng tuluyan. Baka kasi kapag hindi niya yung ginawa, sumabog ang kanyang puso sa sobrang pighati. Patuloy lamang siya sa pag-iyak. Wala rin naman siya magagawa kundi ito. Dahil kapag hindi niya nailabas ang sakit ng damdamin niya, baka mabaliw siya kakaisip at pagpigil ng hinanakit ng dibdib. Nasa beach house siya ni Lily sa Batangas at sinigurado iyon ng kaibigan na walang makakaalam ng lugar na yon. Bagong pagawa lamang kasi ito ng best friend niya last summer, kaya si Lily at Gabby lang na boyfriend nito ang nakakaalam ng bahay na yon. It was so perfect sa unang tingin pa lamang. Nasa bahagi ang lugar kung saan private. Ang lupa kasi ay binili nila at nasa 5 hektarya iyon na pinag-ipunan nilang magnobyo. Habang nasa balcony, tumutulo pa rin ang mga luha niya. Kahit anong pilit kasi niyang itago at ngumiti ay hindi talaga niya magawa. Nag-ring ang kanyang cellphone. Kanina pa iyon, simula nang dumating siya rito. Ang mami, daddy at kadalasan si Lucas ang tumatawag. Tadtad na rin siya ng mensahe galing sa asawa.
Kaya para sandali siyang makapagpahinga, kinuha niya ang SIM ng phone at ipinatong sa lamesa. Umihip ang malamig na hangin. Ang sarap ng hangin, lalo na at mainit ngayong araw. Siguro, kung wala siyang dinadalang problema ngayon, baka na-enjoy niya ang magandang tanawin, dagat at maputing buhangin na ano mo'y nasa Boracay ka. Ang ganda, ngunit hindi niya yun binibigyang pansin. Are you sure? Naayos ka lang dito? Bumuntong hininga siya bago lumingon kay Lily na kalalabas lamang ng balcony. Oo, huwag kang mag-alala sa akin, Lily. I will be fine. Si Lily naman ay napahingang malalim. Bakit kasi nagpapaniwala ka kay Derek ngayon? Alam mo namang sinungaling yun eh. Bakit kasi hindi mo kausapin ng masinsinan si Lucas? I know you love him and he love you more than anything else, Luna. Kahit ako'y kita ko yun sa mga mata niya sa tuwing tititigan ka niya. Don't you get it? Sinisira ka lang ni Derek dahil inagaw ko sa kanya ni Lucas. Kahit noon pa, may galit na yung Derek na yun kay Lucas, right? Alam ni Lily, dahil simula college, ay best friend na sila ni Luna. At alam niya kung anong klaseng lalaki si Derek. At sure siya na hindi magagawa ni Lucas at ng pinsan nitong si Luis ang mga binibintang ng gagong yun. Malakas talaga ang kutob niya na nagsisinungaling ang damuhong yun. Oo, ilagay na nating kilala na ni Lucas si Luna noon pa man at nakatingin lang ito sa dalaga mula sa malayo. Hindi masama yun. Ang nagawa lang ni Lucas ay ang bilhin si Luna sa mga magulang nito ng bilyon kung para kay Lily malaking tulungin sa pamilya ni Luna. Pero kay Luna ay isa iyong kahangalan dahil siya naman ang kapalit. Hindi nito inisip na noon pa man ay may nararamdaman na si Lucas sa dalaga. At nang malapit ng malugmok ang company ng mga Montemayor, tinulungan niya ang mga ito upang mabawi ang kanilang negosyo. Ang pagkakamali lang doon, pati si Luna ay nadamay dahil gusto siguro ni Lucas na makuha na ang dalaga bago may makauna. Yun ang nasa isip ni Lily, pero sa nakikita niya, mukhang sarado ang isip at puso ni Luna. Kahit sino naman ay ganun talaga ang mararamdaman, siguro dahil ito sa pagbubuntis ng kanyang best friend. Hahayaan na lang muna niya, pasasaan ba't may isip din ni Luna ang tamang mga ginawa ni Lucas. But for now, kailangan muna niyang kupkupin ang kaibigan para makapag-isip ng maayos at hindi maapektuhan ang babying dinadala nito. Lily, huwag muna nating pag-usapan ang mga bagay na yan. Masyado pang sariwa ang mga pangyayari, tsaka na siguro kapag nakapag-isip-isip na ako. Sumang-ayon naman si Lily, tinawagan na rin niya ang caretaker ng bahay na ito na si Ate Marina. Si Marina ang naglilinis ng bahay 2 beses sa isang linggo, pero dahil narito si Luna, kinuha niya na munang alalay ang babae. May anak itong dalagita, nasa 17 taong gulang siguro. Sige, hindi na lang muna ako magsasalita tungkol dyan, pero ang tanong ko, kaya mo ba rito? Kailangan kasi naming bumalik ni Gabby sa Manila dahil walang magmamanage ng resto bar. Sayang din yun para sa future namin. Okay na ako rito, isa pa. Hindi naman ako nag-iisa, diba? Parating na rin si Ate Marina. Kaya pwede na kayong bumalik ni Gabby sa Manila anytime now. Don't worry, may pera naman ako eh. Bahay lang talagang kailangan ko for now. I will missing you, girl. Hayaan mo minsan, dadalaw-dalawin kita rito. Iyakap niya si Luna at hinagod ang likod ng best friend. Mamimiss din kita. Salamat sa lahat, Lily. Mangiyak-ngiyak nitong usal. Sus, wala yun. Basta ha, kung ready ka nang magpakita sa asawa mo, just call me. At wala pang 30 minutos, nandito na ako. Alam mo namang, boto ko dun kay Fafa Lucas na yun. I know na matatauhan ka rin. Buntong hininga na lang ang kapalit na mga sinabi niya sa kaibigan. Matapos magbili ni Lily at mga ilang paalala, nagpaalam na sila ni Gabby. Hinintay na rin muna nilang dumating si Ate Marina at anak nito bago siya iniwan. Namili na rin sila kanina ng supplies for a week kaya wala nang problema. Mabait si Ate Marina at anak nito. Maganda ang anak ng kasama niya sa bahay. Kahit ito ay morena beauty, siguro dahil malapit sa dagat kaya ganun. Pinilit niyang maging maayos ang pamamalagi niya rito. Kahit ang totoo, masakit pa rin ang puso niya. Magtatatlong buwan na rin simula nang dumating siya rito. At sa bawat paglipas ng mga araw, unti-unti na rin lumalaki ang kanyang tiyan. Last week, dumalaw si Lily pero kinahapunan, bumalik din sa Manila dahil may bar itong ino-operate at hindi niya alam kung inahanap na ba siya ng mga magulang. Mas mabuting ang hindi dahil ayaw din naman niya magpakita. Inaalala niya at laging napapaginipan si Lucas. She miss him so much.
Pero hindi niya pwedeng ibaba ang pride para lamang balikan ng lalaki. Hindi siya ganun. Ate Marina, aalis lang ako. Magpapaprinital ho sa bayan. Aniya ng umaga habang nag-aagahan silang tatlo sa lamesang kahoy. Samahan na kita, ate. Masiglang sumagot si Chari. Eh baka may ginagawa ka dya. Maabala pa kita. Wala po, ate. Tapos ko na po ang mga projects ko kahapon, kaya pwede na po akong gumala. Sigurado ka ba, Chacha? Tinaponan nito ng tingin ng ina nitong si Marina. Opo, nay. Kahit tignan nyo na po sa kwarto. Tumawa si Luna ng mahina. Mabait ang mag-ina at mapagkakatiwalaan. Wala na raw asawa si Ate Marina dahil sumakabilang bahay na daw. Wala naman itong pakailam dahil lasenggo naman daw kasi iyon at walang mapapala kundi sakit ng ulo. Matapos maligo, nagbihi siya ng floral dress below the knee na naka-off shoulder, kaya't litaw na litaw ang makinis nitong balikat. Nilugay na lamang niya ang buhok at naglagay din ng manipis na makeup. Napakaganda mo talaga. Sana no, kasing puti kita, ate, para pareho tayong maganda. Pagbaba niya ng sala ay si Chacha ang sumalubong sa kanya. Maganda ka rin, Cha. Tara na. Umiti siya rito, kaya't nahawa na rin si Chacha. Matapos magpaalam, umalis na sila. Maglalakad pa kasi sila ng ilang minuto bago makarating sa labasan. Kung may sasakyan sana, hindi na kailangan lakarin, pero magkukommute sila kaya no choice din. Sa tricycle sila sumakay, sakto at lalarga na, kaya't madali silang nakaalis. Pero habang nasa tricycle, hindi niya maiwasang tumingin sa Toyota na nakasunod sa kanila. Kanina pa yun, hindi kasi makita ang driver dahil nakasara ang bintana. Pero baka kung saan naman ito pupunta, kaya hindi niya na lamang pinagkabalahang tignan. Pagdating nila sa center, may mga nakasabayan siyang mga buntis din. 4 months na ang tiyan niya noong isang araw, kaya medyo malaki na ng konti. Matapos niyang magpalista, naghintay na nga lang sila. Medyo marami ng tao dahil 9:30 a.m. na silang dumating. Naiinggit siya habang nakaupo sa isang tabi. Karamihan kasi sa mga buntis na nakasabayan niya ay may mga asawang dala o may asawang nakaalalay. Bigla siyang nayuko. Ano kaya ang pakiramdam na may asawa sa tabi? Bulong ng kanyang isipan. Kahit hindi niya aminin, halatang namimiss niya na si Lucas. Pero bigla rin iyong napapawi kapag pumapasok sa isip niya na baka pinalitan na siya dahil sa 3 buwang pamamalagi niya sa Batangas ay walang Lucas na naghahanap sa kanya. At napakasakit ng puso niya sa tuwing sasagi iyon sa kanyang isipan. Baka sumuko na yun at hinayaan na lamang siya. Nagbabadyang tumulo ang mga luha niya, kaya napaayos na lamang siya ng upo at pinilit na ikalma ang sarili. Ate, are you okay? Bulong ni Chacha sa tabi niya. Tumango siya naman para sa sagot. Ilang sandali ay sila na ang sumunod sa pila. Si Doktora Morgan ang kanyang OB. Mabait ito at nakapagpalagay na rin niya ng loob sa ilang buwan niyang pagpapacheck up rito. Lumalaki na yung tiyan mo, Luna. Gusto mo bang malaman kung anong gender ng anak mo? Nakahiga siya habang nilalagyan ng gel ang tiyan niya. Titignan kasi ng doktor ang heartbeat ng kanyang anak. Pwede ba, Dok? 4 months pa lang. Makikita na ba ang gender nun? Kumikislap ang kanyang mga mata na halatang na-excite. Of course, pero hindi pa rin sigurado. Ang sigurado kasi talaga dyan at kitang-kita ay 5 months pataas. Sumang-ayon siya at halatang kinakabahan. Kahit ano naman ang gender ng anak niya, wala namang problema. Mapalalaki man o babae yun. Matapos sa heartbeat ay ultrasound ang ginawa sa kanya. Masayang masaya siya nang makita mula sa computer ang baby sa loob ng kanyang sinapupunan. Mangiyak-ngiyak siya habang nakatitig doon. Halo-halong emosyon ang pumailan lang sa kanyang buong sistema. It's a baby girl. Oh my God! Tinakpan niya ang bibig dahil sa saya at gulat at the same time. Congratulations! Masayang bati sa kanya ng OB. Bago siya lumabas, nagbilin pa ang OB niya kung anong mga vitamins ang dapat niyang inumin at mga dapat gawin para maging healthy sila ng baby. Yeah, I'm here. Don't worry. Hindi ko siya tinatantanan. Dapat malaki ang bayad ko rito. Basta gawin mo yung pinapagawa ko. Ibibigay ko yung gusto mong sport car, Luis. Umisi siya bago binaba ang tawag. Narito siya 3 months ago pa. Ang tagal ng pagbabantay niya, kaya dapat lang na malaki yung makukuha niyang kapalit. Hindi niya sinabing buntis si Luna. Bahala si Lucas na tumuklas. That asshole! Bulong niya bago isinara ang bintana ng sasakyan.
Nakita niya kasing patawid na ang dalawang babae sa kabilang lane at habang tahimik siyang nakamasid sa malayo, bigla niyang naalala ang mga panahong lugmok na lugmok si Lucas na kanyang pinsan. Luis, point of view. I was in the office when someone called me. Si Manang Lota pala yung nakasambahay ni Lucas. Manang, anong nangyari? Humihikbi kasi ang matanda habang nagsasalita. Ni halos hindi ko na rin maintindihan ang sinasabi, kaya pinaulit ko sa kanya. Sir, si President po, hindi na lalabas ng kwarto niya. Why, kailan pa? Nung isang linggo pa po, bigla akong kinabahan. Dahil paanong nagkaganon kung nasa kanya na ang babaeng pinapangarap? Last week? Bakit? Tell me more, Manang. Nag-away po sila ng alaga ko at iniwan po si President, sir. At ngayon, hindi ko na po alam ang gagawin dahil hindi na ito lumalabas ng kwarto, sir. Baka humapano si President. Wala naman ho akong ibang mahihinga ng tulong. Humikbi muli si Manang Lota, kaya tumayo ako para puntahan ng lalaki yon sa kanilang bahay. Sinabi ko na sa kanya nun kung ano mga posibleng mangyari sa hinaharap, pero hindi man lang siya nakinig sa akin. Tapos etong gagawin niya, baliw ka na talaga sa babaeng yun, Lucas. Halos lumipad ang kotse dahil sa bilis ng pagmamaneho ko. I'm afraid na baka anong gawin ni Lucas sa sarili. Na mahal niya si Luna, noon pa man alam ko na yon dahil lahat ng mga palihim na pagsulyap ni Lucas sa babae, kita ko't nahuhuli ko. At dahil sa kabaliwan, kahit sinong lalaki hinaharangan nito, sa tuwing manliligaw sa babaeng lihim niyang minamahal, ngayon ay halos mabaliw na ito sa asawa. At alam kong malala na kapag ganitong hindi na lumalabas ng silid si Lucas, that bastard. Pagdating ko sa bahay ni Lucas, diretso na akong pumasok sa loob patungo sa taas sa second floor kung saan ang kwarto nito. Pinihit ko ang doorknob, ngunit nakalock yun. Mabuti na lang at umakyat din si Manang Lota, dala ang spare key ng kwarto. Kinuha ko yun at sinusian. At nang bumukas, ay malakas na amoy ng alak ang bumungad sa akin. May mga nagkalat ding mga basag na bote at vase sa sahig. Maging ang kabuuan ng silid ay parang dinaanan ng buhawi. Lucas! Binuksan ko ang ilaw. Maging ang kortina ay tinaas ko na rin dahil halatang buong linggong nasa dilim lamang ang buong silid. Walang sumagot kaya't kinabahan ako. Tinignan ko ang CR ngunit wala. Bro, muling pagtawag ko. Paglabas ko ng CR, agad akong sumulyap sa gilid ng kama sa kaliwa at naroon siya nakasandig sa pader habang may hawak na bote ng alak. Nangangalahati na iyon maliban sa mga alak na nagkalat sa tabi nito. Ang dating maangas at kinatatakutang Lucas ay tila biglang naglaho at napalitan ng basura. Halatang wala itong ligo o nabasa man lang ng ilang araw. He is a mess. Lumapit ako rito. Tell me anong gagawin? Ngunit hindi man lang ito sumagot. Hindi ka pwedeng ganito na lang, Lucas. Kung ganito man, hanggang kailan? Kailangan mong tumayo't harapin ang mga nagawa mong mga kasalanan. Ngunit nagulat na lang ako nang ibato niya sa pader ang hawak na bote. Nagkalat iyon sa lapag. Bibigkas pa sana ako nang biglang tumulo ang kanyang mga luha. May hawak itong cellphone sa kaliwang palad at binuksan niya iyon habang nakatitig sa screen ng phone niya. Nakangiti ang mukha ni Luna ang nakita ko. God, he is dying. Parang nanlambot ang buo kong katawan nang makita ang mga mata nitong mugto sa kakaiyak at halatang kulang din sa tulog. Tell me, Lucas. Tell me kung anong gagawin. Sumigaw na ako dahil tila hindi siya nakikinig dahil tuliro ito. I want my wife back. I want her back. Kasabay ng mga salita nito ay ang pagyugyog ng balikat nito. Naikuyom ko ang aking kamao. He insanely misses wife. I can feel it sa tono ng hikbi nito. Yun lang pala eh. Ayusin mo yung sarili mo. Huwag mong ilugmok yung sarili mo dahil baka mapalitan ka ni Derek. Gaganti ka pa, diba? Paano na yan kung ganyan ka? Cheer up, bro. Nandito ko para tulungan ka. Kung gusto mo, ilibing ko na lamang ng buhay si Derek. Ngunit hindi man lang ito umimik sa aking mga sinabi. Napabuntong hininga na lang din ako dahil seryoso talaga. Nagising siya sa baliktanaw niyang yon nang may bumusina sa unahan. Mukhang nagkakarambola na ang mga sasakyan kaya't kinabahan siya at hinagilap kung saan na ang binabantayan. At nang makitang nasa fruit stand sila sa kabilang kalsada, huminga siya ng maluwag. Akala niya kung ano nang nangyari. Kinabahan siya. Mayayari talaga siya kapag may nangyari sa asawa ng pinsan. Baka gilitan na yung leeg niya ng taong yun. Siya ang narito dahil sa mga nangyaring anomalya sa project ng company nila.
kailangan ng presensya ni Lucas na siyang president ng LA Builders. At one of these days, susunod din naman yun, hindi lang siya sure kung kailan. Kaya habang wala si Lucas, siya muna ang magbabantay sa mahal nitong asawa. Salamat, Manang. Si Chacha ang kumuha ng mga pinamili nilang mangga at melon. Maliligo kasi sila mamaya sa dagat. Hindi maalon ngayong buwan, kaya magandang maligo. Namili na rin sila ng mga iihawin tulad ng liempo at bangus. Gusto niyang kumain ng karne, kaya bumili sila ng 2 kilo. Ate, ako na dyan. Sabay agaw ni Chari ng 2 plastic na may lamang mga pinamili. Okay lang naman siya, magaan lang yan. Aniya, na ayaw sanang bitawan ng hawak. Ako na ate, mabuting ako nang magbitbit niyan kasi wala akong ibang dala maliban sa mga to. Eh ikaw, may daladala ka pang baby dyan sa tiyan mo, tapos magbibitbit ka pa. Napatawa siya ng mahina at inabot na lang ng pilit ang pinamili nila. Wala rin siya magagawa dahil inagaw na ni Chari ang mga yun. Ngunit habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, ramdam niya na tila may mga matang nakatingin sa kanila. Nilibot niya ang paningin habang patuloy sila sa paglalakad. Bakit ate? Kumunot ang noong tanong ni Chacha. Ah, wala naman. Pinawi niya ang mga mata at tinuon na lang atensyon sa tricycle na kanilang sasakyan. Matiwasay silang nakauwi ni Chari at habang palapit sa bahay, rinig niya na may mga boses na nag-uusap sa loob ng beach house. Nagulat pa siya nang makita ang nakaparadang sasakyan sa labas. Umiti siya dahil kotse iyon ang kanyang kaibigan. Luna! Pagbungad ng pinto, masayang mukha ng kaibigan ang lumapit sa kanya. Niyakap din siya nito na animoy ang tagal na hindi nakita. Ngayong 2 weeks pa lang ng huli nitong dalaw, naroon din si Gabby habang nasa kusina. Mukhang abala sa pag-aayos ng mga dadalhin nila. Swerte talaga ng kaibigan niya sa BF nito, bukod sa gwapo na'y mabait din. Lumalaki na si baby, nagpaprinital pala kayo sa bayan. Anito, habang himas-himas ang tiyan niya. Oo, at baby girl lang anak ko. Kinuha pa niya ang ultrasound photo sa sling bag niya at inabot kay Lily na halatang galak na galak ang muka. Congrats, girl! Muli siya nitong niyakap at may namumuuring luha sa mga mata nito. Ay, ikaw pa talagang umiiyak niyan? Pinahid ni Lily ang luha at ngumiti. Siyempre, proud ako sa'yo kasi kahit wala siya. Mukhang ready na mga dadalhin na. Pag-iba niya ng usapan, ayaw niyang marinig ang pangalang yun. Baka masaktan na naman siya. Kung minsan, tutulo na lang ang luha niya nang hindi niya napapansin. Hindi niya alam pero umaasa pa rin siya na sana hanapin siya ni Lucas. Dito muna kayo at kami na ni Chari ang maghahanda ng mga dadalhin natin. Napaayos siya ng tayo at tumingin kay Ate Marina nang magsalita ito. Sige ate, mag-aayos na rin ako. Pumasok siya sa kanyang silid. Sinundan din siya ni Lily. Pagpasok ay muling nagsalita ang kaibigan. Tita Helga, want to know kung nasan ka na raw. Maging si Tito, hinahanap ka sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan kita maitatago sa kanila, Luna. Minsan nga nararamdaman ko na lang na may tila nakasunod sa akin. Para tuloy nagdadalawang isip akong tumuloy rito kanina. Baka kako, sundan ako kung may nakasunod sa akin. Huwag mong sasabihin, Lily. Ayoko munang magpakita sa kanila. Masyado pang masakit ang ginawa ng mga magulang ko sa akin. Naupo siya sa gilid ng kama at tinubad ang dalsyus. Tungkol pala kay Derek, nasa resto bar siya last night. May kasamang friend na lalaki. Naisip kong tanungin, lasing na kasi. Alam mo naman ako, gusto ko talagang malaman ang totoo. Natigilan siya at tumingin kay Lily na nakadungaw sa bintana ng kanyang silid. Nagsasalita ito habang nasa labas ang tingin. May sinabi ba sa'yo? Kakaiba ang tanong niyang yun. Halatang interesado sa sinabi ng kaibigan. Napabuntong hininga ito bago nagsimulang magsalita. Humarap din itong bigla sa kanyang dako. Hindi si Lucas ang may kasalanan sa pagkakaputol ng paa ni Derek, Luna. It was him all along. Ibang tao ang may gawa. Mga brat daw. Hindi ko rin halos maintindihan dahil putol-putol kong magkwento. Basta hindi si Lucas. Hindi ang asawa mo ang may gawa ng pagkaputol ng paa ni Derek. Disidido ang tinig nito na animoy sigurado sa mga sinasabi nito sa kanya. Nakainom diba? Nag-aalala lang tanong niya. Oo, pero alam ko, Luna, nagsasabi siya ng totoo. Napayuko siya. Maging siya man ay gustong malaman ng totoo tungkol kay Derek. Pero hindi kasi iyon ang talagang sentro ng kanyang galit, kundi binili siya. Pinagbili siya ng mga magulang niya at hindi niya matanggap yun. Please, Luna, I know that you love him. Kaya sana, kung ano man ang mga nangyari nitong mga nakalipas na buwan,
pwede bang patawarin mo na siya? Kasi ginawa niya lang yun dahil mahal na mahal ka ng tao. Ngunit buntong hininga na lang ang ginanti niya rito. Oo, alam niya yun noon pa man. Pero masisisi niyo ba siya kung hindi lang matanggap ng puso niya na binili siya o ibinenta lang siya? Masakit sa kanya yun, lalo na noong mga panahong iyon ay nasa stage siya ng paglilihi, kahit katiting na problema o di pagkakaunawaan ay hindi niya na kaya pang i-handle. Para siyang bata na naghahanap ng mapagsusumbungan. Ngunit wala siyang makita dahil ang dapat na pagsumbungan niya at yayakap sa kanya upang aluin siya ay ang lalaking gumawa ng mga pag-iyak at galit niya. Hindi niya nga ako pinupuntahan dito eh. Alam kong kayang-kaya niya akong hanapin pero hindi niya naman ginawa. Siguro nagsawa na sa akin. Tinaboy ko siya, Lily. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong magpaliwanag o ng chance man lang na hinihingi niya. May kurot sa puso niya na tila nagsisisi sa mga sinabi at ginawa niya. Ngunit may babalik pa ba niya mga iyon kung nagawa na niya at nasaktan na niya? Tulad ngayon, hindi na nga siya hinahanap, kaya paano pa siya aasa? Hindi natin hawak ang mga pangyayari, Luna. Isa pa, baka isang araw na lang, bumulaga na lang sa harap mo yung lalaking matagal mo nang hinihintay. Imposible, Lily. Humakbang siya matapos makapagpalit ng bistidang bulaklakin hanggang tuhod iyon na naka-off shoulder. Kinuha rin niya ang sunblock at shades at ipinasok sa sling bag. Sinuksok din niya doon ang cellphone at aklat na gustong-gusto niyang binabasa. Tara na, hayaan mo muna ang mga problema. Hanggat maaari ayoko sana mag-isip ng mga negatibong bagay ngayon, Lily. Baka kasi paglabas ng baby ko, imutera din kagaya ko ay mahirap na. Umiti siya kahit alatas ang ngiti ang lungkot, kaya't sumunod na lamang din si Lily na hindi na nagsalita pa. Ang gusto lang ng kaibigan ni Luna ay maging masaya na siya. Alam kasi ni Lily na si Lucas lang talaga ang magpapasaya sa kanyang kaibigan. Ngunit paano niya gagawin ang paraan kung ito mismo ang kusang sumusuko? Paglabas nila, handa na ang mga dadalhin. Ang picnic basket, may cooler din na may kalakihan. Medyo marami iyon kahit kailangan buhati ni Gabby upang ilagay sa likod ng sasakyan. Kasama si Ate Marina, Chari, Lily, Gabby at Luna, umalis sila ng masaya. Ang sabi ni Lily, may magandang resort raw siyang na-search sa internet at doon din mismo makikita sa barangay na yun. Gusto nilang puntahan upang makapag-picnic rin kahit minsan. Isa pa, Sunday ngayon, kahit ayos lang, kahit gabihin sila ng uwi dahil bukas pa naman babalik si Lily sa Manila. Hindi pa kayo nagawi ron? Ang ganda raw, sabi ng pinsan ko. Last week, nandun sila. Kaya ako naman itong na-curious, kaya pupuntahan natin. Nakangiting baling ng dalaga kay Luna na katabi lamang niya. Anong pangalan ng resort? Walang alin lang ang tanong niya. Nag-isip muna si Lily bago sumagot. Hidden Paradise of Luca? I don't know, I forget. Pero parang may L and U ang name. Sandali, search ko sa phone ko. Ngunit natigil ito nang maalalang nakapatong pala sa lamesa ang cellphone nito kanina at naroon iyon na iwan sa beach house. Why? Taas kilay niyang tanong. Wala pala yung cellphone ko na iwan. Basta may Lucas ang dulo. Kumabog ang kanyang puso, ngunit pilit niyang ikinalma ang sarili dahil una sa lahat, ang daming Lucas sa mundo, hindi lang Lucas na nasa isip niya ngayon. Where are you? Tanong niya kay Luis habang kausap ito sa cellphone. Pabalik na sa Manila, why? Buntong hininga siya bago sumagot. Nothing. Aniya at gusto niya sanang malaman kay Luis kung kamusta na ang asawa niya. Gusto sana niyang itanong kung ayos lang ba si Luna, kung anong ginagawa nito ngayon. Miss niya na ang asawa, ngunit kailangan niyang lumayo pansamantala dahil sa mga taong nagbabalak ng masama sa kanya. Nalaman niya iyon noong araw nang umalis ang asawa niya. Kung hindi siguro siya agad nakapasok ng gate, baka nabaril na siya. Hindi niya alam, pero malakas ang loob niyang may gustong pumatay sa kanya. Dalawang beses na rin kamuntik siyang masagasaan, mabuti na lang at masamang damo siya kahit hanggang ngayon ay buhay pa rin. At nitong mga nakaraan, pansin niyang laging may nakasunod sa kanya. Kaya nga kailangan niya ng bodyguards for his own safety. At hanggat hindi pa niya nahuhuli o kung sino man ang pasimuno ng mga pagbabantang to, kailangan niya munang lumayo sa asawa. Mas mabuting siya na lamang ang matamaan ng baril o masalpok ng rumaragas ang sasakyan. Wag lamang si Luna. Hindi rin niya inalam kung saan ang mahal na asawa upang maiwasan na mapuntahan niya. Tiwala naman siya kay Luis na mababantayan ito ng pinsan habang wala siya. Hindi rin magtatagal, makikita at makakasama rin niya ang asawa. But not now,
dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Good afternoon, President. Yukong bati ng mga staff sa resort na iyon. Nasa Batangas siya ngayon dahil sa grand opening ng isa sa mall na pinatayo ng company nila. Kailangan nandun siya dahil napakalaking ang bagang ginawa ng kumpanya niya upang mapaganda ng ganito ang mall. Magandang hapon, Mr. Asuncion. Inabot niya ang kamay ng may-ari ng mall. It was Stephanie Aragus, anak ng isa sa may pinakamalaking share sa kanyang company. Sexy at halatang sopistikada ang babae, ngunit bigla siya nitong hinalikan sa labi. Ngayon lang ulit tayo nagkita, Lucas. Ngumiti ito, ngunit hindi siya. Si Stephanie ay kilala niya noon pa man at alam niyang may gusto ito sa kanya matagal na. Ngunit wala siyang pakialam sa babae dahil noon pa man, isa lang ang gusto niya at ang asawa niya lamang iyon. 2 PM ang cutting of ribbon at 12:45 pa lang. I need to go. Tinabig ang kamay ni Stephanie na nakakapit sa kanyang braso. Why? Hindi pa nagsisimula. Nilagay niya ang dalawang mga palad sa front pocket at tumakbang na animoy walang pakailam. Nasa likod lang din niya ang dalawang mga bodyguards. Babalik ako. Lucas naman, kailangan kita. Pero nakalayo na siya sa babae. Nandito na rin lang siya. Bibisitahin na lang din niya ang resort sa Buena Vista. Medyo matagal na rin simula nang hindi siya nagawi sa lugar na yun. Isa pa, ilang minuto lang at naroon na sila. San po tayo, Sir President? Tanong ng driver niyang si Ben. Nasa kabilang kotse ang mga tauhan niya at siya lang ang nakasakay rito. Sa resort, Ben. Alam din iyon ni Ben dahil ito ang naghatid kay Melody at sa dalawa nitong kasama noon sa resort kung saan sila ililipat ng trabaho. Luna, hindi ka ba maliligo? Patakbong lumapit si Lily sa kanya habang nakaupo siya sa lilim ng umbrella at may saping towel sa likuran. Nakaupo siya habang nagbabasa ng aklat. Maganda sa bahaging iyon dahil iilan lang ang mga turista at karamihan ay pamilya. May mga batang nagtatakbuhan sa malayo habang nakasunod ang kanilang mga magulang. Hinubad niya ang suot na shades at saka ngumiti rito. Ayoko, kayo na lang. Anya, may cottage din ngunit gusto niya sa pwesto niya ngayon dahil malapit sa dagat. Ang mga baon nila ay nasa cottage kung saan naroon si Ate Marina na mukhang wala ring balak maligo. Hindi mainit dahil walang araw ngayon. Makulimlim ang langit ngunit hindi naman umuulan. Sa kaliwang bahagi, naroon ang sinasabi ni Lily na resort. Ang ganda nga ron, nakita niya dahil pumasok sila kanina sa bahaging yon para mag-inquire. May mga pool at may rooms din para sa mga mag-overnight na gustong mag-night swimming. Napakalaking resort no, na kulang na lang. Sakupin nito ang buong bahagi ng lugar. Ang cottage na inuukupan nila ay pagmamay-ari din ng resort. Nasa loob sila kanina, ngunit dahil gusto raw ni Lily at Chari na maligo sa dagat, kaya heto, nasa bahagi sila ng lugar na ito ngayon. Tara na, bumalik na tayo sa resort. Baka sa pool gustuhin mo ng maligo, no? Natatawang usal ng kaibigan niya. Papalapit na kasi si Gabby, kaya tumakbo na ito patungo sa likod niya. Ngumiti lang siya habang pinagmamasdan ang dalawang naghahabulan. Ayoko na, honey. Malambing nitong sambit. Sabi mo maliligo, diba? Tapos ayaw na agad. Nang makalapit si Gabby, niyakap nito ang GF mula sa likuran. Nakaramdam tuloy ng inggit si Luna. Naalala niya na naman si Lucas kung nasaan na ba ito o kung naaalala pa ba siya ng lalaki. Kasi siya, miss na miss niya na ang asawa. Gusto niya na itong mayakap at mahalikan, pero mukhang hindi na siya hinahanap o kailangan pa. Dahil kung gusto siya nitong makita, matagal na siyang hinanap, pero umabot na ng 5 buwan at wala man lang Lucas na nagpakita sa kanya. Napalis ang ngiti sa labi niya at tumayo sa kinaupuan. Tara na, bumalik na tayo sa cottage. Wika niya at hinatak ang towel. Tila na wala siya bigla ng gana. Parang nangihina siya sa mga naiisip. Parang ang sakit ng puso niya. Hey Luna, may problema ba? Sinundan siya ni Lily. Wala naman, inaantok lang ako. Pagsisinungaling niya. Dito raw sila mag-overnight sa resort at may kwarto na nga rin sila. Ang arte-arte naman kasi ni Lily. Ilang minuto lang ang beach house nila mula rito pero gustong mag-overnight sa resort. Gayong ang mahal ng bawat silid nilang inuukupa. Iba rin talaga kapag umaasenso ang business. Pero masaya siya para sa kaibigan. Babalik ka na ba sa loob? Kumunot ang noon nito. Oo, iidlip lang ako. Aniya bago tumalikod. Nasa dagat si Chari habang si Ate Marina ay nasa cottage sa di kalayuan. Inaayos sa mga gamit nila upang ibalik sa sasakyan.
Hindi rin kasi nila nakain dahil nag-order sila ng tanghalian kanina sa restaurant na pagmamay-ari din ng resort. Double L's Hidden Paradise ang pangalan nun, ang weird para sa kanya. Kinabahan pa naman siya kanina dahil sa Lucas na pinagsasasabi ni Lily, pero hindi naman pala. Sige, iba talaga pag buntis, laging inaantok. Ngumiti na lang siya bago tumalikod. Pagpasok niya ng entrance ng hotel, binati pa siya ng guard. Ngumiti lang siya bago dumiretso sa loob. Ngunit bigla siyang natigil at napahawak sa ulo at tiyan nang may bumangga sa kanya. Ouch! Protesta pa niya. Mabuti't hindi masyadong malakas ang pagkakabangga sa kanya kahit hindi siya natumba. Nasapo niya ang tiyan upang siguraduhing hindi nasaktan ang kanyang baby. Sorry, hindi ko. Tumigil ito sa pagsasalita at halos lumuwa ang mata nang mamukaan ang babaeng nakabanggaan. Melody? Nanlalaki ang mga mata niya nang makita ang babaeng nakabanggaan sa hallway ng lugar. Ma'am Luna, ikaw ho ba yan? Maging ang babaeng nagulat din sa nakikita. Binaba nito ang mga mata at nakita nito ang maumbok niyang tiyan. Buntis ka po? Hindi siya sigurado pero mukhang bumait si Melody. Hindi na rin labas ang cleavage sa suot nito. Blouse na may kwelyo at slacks ang pangibaba. Makikita sa harapan ng suot nitong damit ang logo ng pinagtatrabahuhang resort. Sumikdo ang kanyang puso. Hindi kaya't... Ma'am Luna, kasama niyo ho ba si President? Nakangiti nitong tanong. Tumingin pa ito sa likuran niya upang alamin kung may kasama nga ba siya. Naninibago siya. Yun kasi hindi man lang itong humingiti at hindi Ma'am Luna kung tawagin siya kundi Luna lamang lalo na kapag wala si Lucas sa paligid. Ha? Hindi niya alam kung anong dapat na isagot o kung tama bang sabihin sa babaeng ito ang lahat. Miss Melody, pinapatawag na ho kayo ni Sir sa opisina. Ngayon daw po agad. Sabay pa silang bumaling sa likuran ng may magsalita ron. Mukhang housekeeping iyon at tumahangos na tumigil sa kinatatayuan nito ngayon. Sige Elma, susunod na ako. Anito nang nakangiti. Ma'am, ngayon na raw po dahil parating na si Sir at hindi pa naayos ang penthouse. Anong oras daw Elma? Napamura ito at halata rin ang pagbabago ng ekspresyon. Kasama po pala ninyo si... Idadagdag pa sana ng babae nang tawagin ito ng manager. May name bar kasi sa suot nitong polo. Melody, ano pang hinihintay mo? Let's go! Ngunit may isa pang dumating at lalaki iyon na sa palagay niya ay nasa mid-40s na. Oo, nandiyan na po sir. Tinignan mo na siya nito bago nagsalita. Excuse me po ma'am, kailangan ako sa penthouse ninyo. Mauna na po ako. Tumaas ang kilay niya dahil hindi kasi niya naiintindihan ang mga sinasabi nito. Tumalikod si Melody nang hindi man lang niya nasagot ang mga tanong nito. Sumunod rin ang mga kasama sa likuran ng babae, halatang nagmamadali dahil sa lakad-takbong ginagawa ng mga ito habang siya ay naiwan na nakatuon lamang ang mga mata sa babaeng pasakay ng elevator. Ninyo? Saan? Sa penthouse? Eh sa ordinary room lang naman sila nag-check-in, kaya anong pinagsasasabi ng babaeng yun? Mga katanungan sa isip niya na hindi na nailabas pa. Hanggang makarating siya sa sariling kwarto sa third floor ng gusaling iyon, ay yun pa rin ang tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi niya kasi naitanong kay Melody kung dito ba sila ipinadala ni Lucas noon. Kabang-kaba na siya, kaya kahit gusto niyang pumikit at matulog, hindi niya magawa. Si Lucas pa rin ang naglalaro sa kanyang isipan. Ano naman ang gagawin ko kung totoo nga mga nasa isip ko? Sinaktan ko siya, hindi ba? Iniwan ko siya. Isa pa. Imposible namang nandito yun, sa lawak ng Pilipinas dito pa talaga. Bumalikwa siya ng bangon matapos niyang ibulong ang mga katagang yun. Tumayo siya pagkatapos ay lumapit sa veranda. Ang ganda ng view sa bahaging yun, tanaw na tanaw niya ang buong front beach. Pumikit siya ng maramdaman ang pagdampi ng malamig na simoy na hangin. Hinahawi nito ang buhok niyang may kahabaan at huminga ng malalim habang napipikit. Sana kasama niya si Lucas para hindi na siya nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi man niya aminin ay halatang balisa siya sa isipang baka ang hotel and resort na ito ay pagmamay-ari ni Lucas. Oo, dalangin niya na sana nga tama ang nasa isip niya. Kung magkita man sila, hindi siya iiwas, hindi na siya lalayo. Inaamin naman niya na may mga kasalanan din siya. Sadyang nilamon lang siya ng galit dahil sa ginawa nito. Pero kung tutuusin, si Lucas pa nga ang tumulong sa mga magulang niya para hindi tuluyang mawala ang kanilang company. At kung may dapat sisihin sa lahat ng to ay ang ina niya.
ang ina niya na walang ibang ginawa kundi ang bigyan ng problema ang daddy niya. Daddy niya na ginagawa ang lahat para lamang mapalago at makatulong sa iba. Kung ang ama niya ay isang mabuting tao, kabaliktara naman ang kanyang ina. Yun talagang kinagagalit niya. Ang ina niya na puro na lang pagsusugal ang nasa isip. Ngunit ano pa nga bang magagawa niya? Nangyari na ang dapat mangyari. Tinaboy niya na si Lucas na kung tutuusin, wala naman talagang ginawang kasalanan. Naging padalos-dalos siya sa mga desisyon niya. Siguro dahil nasaktan siya. Ganun naman talaga, di ba? Hindi ka na nakakapag-isip oras na nasaktan ka. Hinawi niya ang buhok na napunta sa bibig niya. Napabuntong hininga rin ito bago bumalik sa kama. Pagpasok niya ng hotel, ay manager agad ang bumungad sa kanya. The guy wearing a corporate attire with the bar name written as a general manager. "Good afternoon, Sir President. I'll stay in my penthouse tonight." Barito nung tinig niya. "Ready na po, President. I la company yo po." Nauna ang manager bago siya sumunod sa loob ng elevator. Hindi niya na pinasunod ang mga tauhan at si Ben dahil lugar niya naman ito kaya siguradong secured siya rito. Pagbukas ng elevator ay siya na ang naunang lumabas. Dumiretso na agad siya patungo sa nag-iisang pinto sa dulong bahagi ng pasilyo. Nakita niya si Melody na katulong niya noon. Hindi na siya nagulat at dahil hindi na ito bago. Muli na naman niyang naalala ang asawa. Si Luna kasi ang nag-request noon na magpalit sila ng mga katulong. Natatawa pa siya sa isipang nagsiselos siguro ito sa mga katulong niya. Kung tutuusin, wala namang dapat ikaselos dahil ito lang naman ang nag-iisang mahal niya. "Good afternoon, President." Ngiting bati ng babae. Ngunit hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. "Sir, hindi po ninyo kasama ang asawa niyo?" Doon lamang siya tumigil sa paghakbang. "Why? Nakita mo bang kasama ko?" Aniya at umari ko ang kilay. Tila hindi nagustuhan ang tono ng boses ng babae. "Eh, kasi po, President, nakasalubong ko po si Ma'am Luna kanina." "What did you say?" Halos hindi siya humihinga habang nagsasalita. Mapait din ang titig niya sa babae na nagpapahiwatig na walang oras ang biro sa kanya ngayon. "Si Ma'am Luna po, nasa hotel din. Akala ko nga po, kasama niyo eh." Takot na tinig ni Melody na pumailan lang sa kanyang buong pagkatao. "Just find my wife now!" Hiyaw niya sa galit nang magtanong ang isa sa mga tauhan niya kung sino ang pinapahanap. "Gawin niyo ang lahat. Siguraduhin makikita niyo yung asawa ko, understand?" Muling sambit niya na may malakas na tono. Nasa CCTV room siya habang isa-isang hinahagilap ang mga record footage ngayong hapon at nakita nga niya, kitang-kita niya na pumasok sa entrance ng hotel ang pinakamamahal na asawa. Kulang na lamang din, ibalibag niya ang monitor habang nakatitig doon. Baka sa paraang yun, lumabas sa TV ang kanyang asawa. Hindi na rin siya mapakali. Lahat din ng mga security personnel, inutusan niyang haluguhugin ang buong gusali. Wala na siyang pakialam kung nasa panganib ang buhay niya. Basta gusto niya nang makita at mayakap ang asawa. At ilang buwan na rin siyang nagtitiis para lamang maging safe ito. Ngunit dahil kay Melody, napagtanto niyang miss na miss niya na si Luna, mas sumidhi pa iyon nang malamang narito ito sa loob ng hotel niya ang babae. "Wait, stop right there!" Pinatigil niya ang pagpipilay ng video. "There, stop! Zoom in!" Muling utos niya nang may kakaibang napansin. "No way! My wife is pregnant?" Nauutal niyang sambit nang makita ang maumbok na tiyan ng asawa. Tila nanalo siya sa loto ng mga sandaling yun at hindi rin mapalis ang ngiti sa kanyang mga labi habang palabas ng CCTV room. "Search all the area." Paglabas niya mula sa monitor room ay nag-utos agad siya sa tatlong natitirang mga security guards. "Yes, President." Sabay-sabay bigkas ng tatlo bago tumalikod habang siya ay naiwan sa tapat ng pintuan. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at nag-dial. Ilang segundo, sumagot naman ang tinatawagan. "Gago ka talaga! Bakit hindi mo sinabing buntis ang asawa ko, Luis?" May galit ang tinig niya, ngunit tinawanan lamang siya ng pinsan. "Itanong mo sa sarili mo yan, kapag ba sinabi ko may magagawa ka? Nakalimutan mo na ba? May kaaway ka, Lucas, at I'm sure mas safe sila ngayon sa kinilalagyan nila kaysa naman dyan sa'yo. Paano kung may nangyari? Mai-stress si Luna. Duduguin yun or else mas malala pa. Hindi mo ba naisip yun? Ang mag-ina mo ang importante rito, Lucas Natyo." Bulalas nito at natahimik ang lalaki. "I don't care. Gusto ko silang makita." Buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Then find her.
at huwag mo kong sisisihin oras na may nangyari sa kanila. Nagawa ko ng maayos ang party ko at ikaw na sa mga natitira. Hindi na siya nakasagot at piniling patayin na lamang ang tawag. Oo, tama si Luis, pero hindi niya basta-basta nga hayaang masaktan ng mag-ina niya. Naging president pa siya kung hindi niya naman pala kayang protektahan ang kanyang pamilya. Tumigil siya sa pagmumuni-muni nang tumunog ang kanyang cellphone. President, nasa tabing dagat po yung asawa niyo. Kumabog ng mabilis ang kanyang puso. Nalubog na rin ang araw kahit bago pa maglaho ang liwanag sa dilim ay kailangan niya nang makita ang asawa. Wait me there, pupunta na ako. Bago siya tumungo sa elevator para bumaba sa ground floor. Are you sure? Tumango siya para sa sagot. Nasa tabing dagat siya para maglakad-lakad. Magandang ehersisyo ito para sa kanila ni baby. Palubog na rin ang sikat ng araw at napakaganda ng sunset. Sige, babalik na rin kami agad. Ani Lily, habang hawak ang palad ng nobyo, may pupuntahan lang daw ang dalawa kahit hinayaan niya na. Si Ate Marina at Chari ay kakapasok lamang ng hotel. Mukhang napagod sa buong araw na pagsiswimming sa dagat. Nagpaiwan siya dahil gusto talaga niyang mapag-isa. Habang naglalakad, ay nasa palubog na araw na ang kanyang mga mata. Mabuti na lang at may dala siyang cardigan. Suot niya iyon habang naglalakad sa buhanginan. Ang lamig, lalo na nang umihip ang malamig na simoy ng hangin. Napakross ang dalawa niyang mga braso upang yakapin ang sarili. Muling nanaig na naman ang lungkot sa buo niyang sistema. Tila araw-araw na lamang, namimiss niya si Lucas. Parang gusto niya nang bumalik ng Manila at humingi ng sorry sa asawa. Ngunit lalabas na isa siyang mahinang babae kapag ganun. Pero paano naman ang nararamdaman niya? Hindi niya maitatago na mahal niya ito. Yun lang, hindi siya binigyan ng pagkakataong sabihin ng mga salitang yun at parang dinudurog ng paunti-unti ang kanyang puso. Wala na ang araw, tanging gabi na lang ang sumisilay sa buong paligid. Ilang minuto na rin siyang naglalakad at tila palayo na rin siya sa karamihan ng hindi niya namamalayan. Nakaramdam tuloy siya ng takot at kaba, kaya agad siyang humakbang pabalik sa unahan. Ngunit bago pa niya nagawa yun, may humawak sa kanyang pulsuhan. Halos manlamig siya dahil sa takot, na istatwa ng ilang segundo. Ayaw niyang humarap dahil baka masamang tao ang nakahawak sa kanyang pulso. Diyos ko, wag naman. Alam kong makasalanan po ko pero wag niyo naman po akong... Sweetie? Baritonong tinig na nagpadilat at nagpatigil sa pananalangin niya. Tila naging slow motion ang paglingon niya. Animoy na hinto ng ilang sandali ang oras. Lucas? Kasabay ng pagtawag niya sa pangalan nito ay sunod-sunod ding tumulo ang kanyang mga luha. Luhang ilang buwan niya nang pinipigilan. Please, forgive me, Luna. Give me another chance, sweetie. I never intended to hurt you. Wala akong sinaktan sinuman. The moment I saw you in the library, I fell in love with you. And I didn't know where to go but to follow you. Nautalang tinig nito habang patuloy sa pagsasalita at ang mga mata ay nagsisimula ng mamula. But he continued, I was a dumb coward that time cause I had never got a chance to tell you my feelings. Nayuko ito at tila nahihiya sa sarili. Natatawa siya pero hindi niya pinahalata. I know, this is embarrassing but for the first time in my life, I felt scared to pursue you, to pursue the woman because I know you are different and special. You are special to me, Luna, and I don't have any idea how to court you, to own you, kaya ginawa ko na lamang yung mas mapapadali ang lahat. Napangiti siya, ang kaninang kaba sa puso niya ay bigla na lamang naglaho. Inipit pa nito ang takas na buhok sa kanyang tenga. Ang titig nito ay tagus sa puso. I love you, Luna. I really love you. And I'll do everything to have you and to be with you, Luna. I love you, sweetie. Tumulo ang mga luha nito. Magsasalita pa sana si Lucas nang iwas-iwas niya ang braso na hawak nito at mahigpit na pinulupot ang magkabilang braso sa katawan ng asawa. Nagulat na lamang din ang luha ang lalaki sa ginawa niyang iyon. Niyakap siya ni Lucas pabalik. Mahal din kita, Lucas. Bulong niya, kaya't mas humigpit ang yakap nito sa kanya. Nang bumitaw siya, unti-unti nitong binaba ang mga mata. And Lucas kissed her. Not just a simple kiss, but a hard kiss na tila. Binubuhos nito sa halik ang pangungulila nito sa kanya ng ilang buwan. She missed him too, kaya sinuklian niya ang malalim nitong halik. Naramdaman niya na lamang ang kamay nito na naglalakbay sa kanyang likuran. Hindi niya na magawang sawayin ang asawa dahil maging siya, nadadala na rin sa mga halik nito. They miss each other. Yun ang tanging alam nila.
Lumabas ang mahinang ungol sa kanyang labi. Saglit silang huminto at pinagdikit nito ang kanilang mga noo. Ngumiti si Lucas. I miss you. You're mooning. He chuckled, ngunit hindi siya sumagot at ngumiti lamang. Pareho lang din kasi sila ng nararamdaman. Ramdam niya ang malapad nitong kamay sa kanyang tiyan habang marahan itong hinahaplos. How many months now? Hindi siya nakasagot agad dahil napako ang mga mata niya sa lalaking halatang naaamis sa nakikita at nahawakan. She is 4 months and 2 weeks now. Nag-angat ito ng tingin. She? Bahagya siyang tumawa at tumango, ngunit mas malapad ng ngiti ang nasilayan niya sa asawa. Lucas smiled widely and bent down to kiss her swollen tummy. Hello my princess, do you hear me? I am your daddy and I can't wait to see you my daughter. Nanginginig ang boses nito kaya hinawakan niya ang buhok ng asawa at marahang sinuklay gamit ang kanyang kamay. Maging siya ay naiiyak din dahil noon pa inaasam niya na ang ganitong tagpo. Akala niya hindi na ito mangyayari ngunit nagkakamali siya. Siguro nga ay may mga plano ang Diyos na hindi mo inaasahang mangyayari. Bahagya itong pumantay sa kanya at muli siyang binigyan ng halik sa labi at sa pagkakataong yun ay masuyo na. Ngunit dahil sa tabing dagat sila, ramdam niyang marami ang nakatitig kaya't niyaya niya si Lucas na bumalik na sa loob ng hotel. Ang asawa niya na ang nagsabi kina Ate Marina at Chari na sa penthouse siya dadalhin ni Lucas. Tinawagan din niya si Lily at rinig niya sa kabilang linya ang pagtili nito. Halatang masaya para sa kanya. Ate, ang gwapo-gwapo pala ng asawa mo. Bulong ni Chari sa kanya nang palabas na sila ng suit. Ngumiti siya bago sumagot. Talaga, Cha? Oo nga, Ate Luna, saksakan ng gwapo. Siguro paglabas ng baby nyo, mana sa inyong dalawa, no? Baka perfect na baby. Siguro, ang sarap pisilin kapag ganun. Napapatili pa ito ng mahina. E ate, paano nyo pala nabuo yung baby nyo? Kamuntik na siyang masamid sa sariling laway dahil sa tanong na iyon ni Chacha. Hindi niya napaghandaan ang tanong na iyon ni Chari. Tila natameme siya at hindi na alam ang isasagot. Tumingin siya kay Lucas na nasa tabi niya lamang habang hawak siya nito sa braso. Ngunit nakatingin din pala ito sa kanya at mukhang naghihintay sa isasagot niya. Napaka-inosente naman kasi ng pagkakatanong ni Chari. At nang mapansin nito na mukhang wala siyang maisasagot, ay ngumisi ito. Do you wanna know, Cha? Lumingon si Chari at ngumiti habang tumango-tango. Kinakabahan na siya sa maaaring sabihin nito. Napalunok pa siya dahil baka kasi magkamali ito ng sagot at mahirap na. Ibubukan niya na sana ang bibig nang maunahan siya ni Lucas. When a man and a woman are insanely in love with each other, they will be given a child as a gift from heaven. Tumingin siya sa asawa. Kinabahan pa siya ng mga oras na yun, ngunit natunaw ang kanyang pangamba nang tignan siya nito at ngumiti sa kanya. A very sweet smile, ngumiti siya pabalik at bumulong si Lucas. I love you, bulong nito sa kanya. Alam niyang nakatingin pa rin si Chari pero wala na siyang pakialam, napabulong na lamang siya sa isipan. Anak, ang swerte-swerte natin sa daddy mo dahil mahal na mahal niya pala tayo. Pagdating sa penthouse ay siya na ang unang pumasok. Hindi na sumunod si Chari dahil babalik na raw ito sa kwarto nila dahil inaantok na. Hindi niya ito masisisi dahil 8:30 PM na rin. Ang sabi nito kanina, nag-dinner na daw sila sa baba. Hinahanap daw siya tinatawagan pero hindi niya raw sinasagot. At nang tignan niya ang cellphone na hawak, naka-off pala yun kaya pala. Ang ganda ng penthouse na yun. Ngayon lamang siya nakapunta sa ganito kagandang bahagi ng hotel. Ganda naman dito. Bulalas niya nang makapasok sa loob. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Do you like it here? Tumango siya bago lumapit sa glass window. Ang ganda at mukhang ang taas-taas nila dahil sa maliit na mga nakikislapang ilaw sa ibaba ng gusali. Lalapit sana ito sa kanya nang tumunog ang cellphone nito na hawak nito sa kanang palad. Hindi niya iyon sinagot. Tinignan lang siya nito na tila humihingi ng permisong sagutin nito ang tawag. Ngumiti siya kaya tumalikod na ito at tinungo ang kusina para sagutin ang nagre-ring na telepono. Siya naman ay naiwan sa sala kaya umupo siya sa sofa at hinintay si Lucas. Buong magdamag silang magkayakap ni Lucas. Nakapatong ang ulo na niya sa malapad nitong dibdib at ang kanang braso niya ay nakapatong sa matigas nitong tiyan. Inaamoy niya ito at ang bango-bango ng asawa niya, parang nakakaadik ang amoy nito. Inamoy niya ito hanggang sa siya ay magsawa. Naalala niya tuloy ang mga panahong naglilihi siya,
May hinahanap siyang amoy noon na hindi niya alam kung kanino, pero ngayon mukhang alam niya na kung sino ang kanyang hinahanap. Maging si Lucas, mahigpit din ang pagkakayakap kay Luna. Minsan, nadadako ang mga kamay nito sa tiyan niya at gustong gusto niya iyon. Matiwasay siyang nakatulog kayakap si Lucas. Sa ilang buwan nilang nagkahiwalay at malayo sa isa't isa, mukhang ngayon lamang siya nakatulog ng maayos at walang pangamba sa puso. 8 AM na siyang magising at nang magmulat siya ng mata, wala na sa tabi niya si Lucas. Hindi nga siya sigurado kung nakatulog nga ba ang taong yun, parang buong gabi lamang siyang pinagmasdan. "Good morning, sweetie. How was your sleep?" at tinawakan ng tiyan niya. Nasa kusina ito habang nagluluto. Ang gwapo nito sa suot na apron, parang kahit anong suot naman ay babagay dito. "Ah, okay lang." Tuluyang umiti si Lucas at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. "You're so beautiful, Luna. If you aren't just carrying our daughter." Yumuko ito at itinapat sa kanyang tenga ang bibig kasabay ng pagbulong. "You'll be breakfast." Biglang nag-init ang pakiramdam niya at sumaboy ang hiya sa buo niyang pagkatao. Hinampas niya tuloy ito sa braso dahil sa pagsasabi na to. "Bunga nga mo," aniya, kaya tumawa si Lucas. At ang gwapo nito sa klase ng pagtawa. "Ang sarap niya nga. Ay, ang landi. Buntis ka, Luna, kaya umayos ka." Bulong ng kanyang isipan, binaling na lamang niya ang mga mata sa ibang direksyon para hindi siya mapansin ni Lucas. "You're craving for me too?" Halos natunaw siya dahil sa tanong na yun. Ano ba naman tong taong to? Nakakabasa kaya ng iniisip? Bakit parang alam nito ang nasa isip niya? Ngumuso na lamang siya at kinagat ang ibabang labi. "I can make all the tables turn." Bulong ng kanyang isipan at nang gawin iyon, nawala ang ngisi sa labi nito. Napalunok pa si Lucas habang nakatitig sa kanyang labi. "I knew it." Hiyaw ng kanyang utak. "Luna." Half-opened ang labi nito at tila kinakabahan. "Yes, honey." Mas nilambingan niya ang tinig na animoy na ngaakit. Ito ang unang beses na gumamit siya ng endearment, kaya't gumuhit ang gulat sa mga mata ni Lucas. Pumikit pa ito na animoy na mamalik mata. "You called me what, Luna?" Natawa siya sa epic na mukha ni Lucas. "Ay, ang bingi. Ayoko nang ulitin." "You called me honey. Say that again." Napaawang ang labi nito at ngumiti habang nakatitig sa kanya. Kung pwede lang markahan ng kalendaryo sa klase na mukha nito nang tawagin niya itong honey, ginawa na niya. Lumapit ito sa kanya at hinatak ng mahina ang kanyang pulsuhan at mariing hinalikan ang kanyang labi. Hindi na siya nagprotesta dahil gusto rin naman niya yun. Mag-aalas 9 na ng umaga, kalalabas niya lamang ng banyo. Nasa penthouse pa rin siya hanggang ngayon. Baka mamaya na lamang siya babalik sa beach house. Nakauwi na rin sina Ate Marina. Si Lily at Gab naman ay hindi niya makontak kagabi pa. At kanina sinubukan niyang tawagan ulit, ngunit hindi man lang nito sinasagot ang kanyang tawag. Nagtataka siya dahil ito yung unang beses na hindi sinagot ni Lily. Nilugay niya ang mahabang buhok matapos makapagbihis. Ngunit nang hindi niya makita si Lucas sa kwarto, sinilip niya ito sa labas ngunit wala. Tinawag din niya ito ng ilang beses, baka nasa kusina ngunit wala rin doon. Kinuha niya ang cellphone sa ibabaw ng kama at agad na tinawagan ng asawa, pero hindi man lang sumasagot. Maya-maya ay out of coverage na. Nagtataka siya dahil ngayon lamang nangyari na hindi sumasagot si Lucas sa tawag niya, kagaya ni Lily. Nang subukan niyang i-text, bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at niluwano si Chacha. Huminto sa harap niya habang may kahong daladala. "Ano yan?" "Ang sabi ni President, isuot niyo raw po Ate Luna." Sabay patong nun sa ibabaw ng kama. Umupo naman siya sa tabi ng kahon at nagtatakang binuksan yun. And she was stunned. Kinuha niya yun at tinaas upang mas lalong makita. At she was surprised nang makita ang isang off-shoulder black dress. Simple lamang ang mga disenyo, ngunit ang kagandahan ng damit ang nagpahanga sa kanya. Ngunit bago pa siya humanga ng husto, hinila na agad ni Chari ang kamay niya at maging ang hawak niyang damit. "Tara na Ate, isuot mo na bilis." Isinukat niya iyon agad sa tulong ni Chacha at nasurpresa talaga siya nang saktong-sakto lang ang dress na iyon. Litaw ang mapuputi niyang balikat at hapit rin sa katawan niya. "Oh my God, Ate, you look so beautiful at parang sinukat lang sa'yo." Napa-English pa si Chari dahil sa gulat at pagkamanghari na kagaya niya. Kulang na lang ay pumalakpak ito dahil sa nakikita. "San mo kinuha to? Bakit may ganito? Anong meron?" Ngunit nginitian lamang siya nito.
Nawiwirduhan talaga siya sa kinikilos ni Cherry. Basta ate, malalaman mo rin mamaya. At muli itong umiti habang siya ay inaayusan. Kinakabahan na siya. Wala kasing sinabi na kahit ano si Chacha na hindi rin makontak si Lily o maging si Lucas. Pagbaba nila ng elevator, piniringan siya ni Chacha. Hindi niya alam kung ano ba itong nangyayari ngayon. Suot ang high heels na binigay ni Cherry kanina at manipis na makeup at lipstick. Nagsimula siyang humakbang. Hawak siya ni Cherry. Ngunit sa kaliwang palad, hindi niya kilala kung sinong humawak sa palad niya at hindi siya makakita. Ilang sandali, narinig niya ang paghampas ng mahinang alon. May mga mahihinang bulungan pa siyang naririnig kung saan maglalakad at tatapak. Mas naguluhan pa siya nang bitawan siya ng dalawang nakahawak sa magkabilang kamay at may kung sinong pumalit at humawak naman sa kanyang bewang. Agad niyang naamoy ang pabango nito. Lucas? Narinig niya itong tumawa. Alam kong ikaw yan. Ano ba itong nangyayari? Ngunit hindi ito nagsalita. Ilang segundo pa, tumigil sila sa paglalakad at dahan-dahang kinuha ang piring niya sa mga mata. Kumurap-kurap pa siya dahil nanibago sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mga mata. She saw a table for two. Nagulat siya na mapagtanto na nasa yate silang dalawa ni Lucas. Nilibot niya ang mga mata at ganun na lamang ang sayang nararamdaman nang makita ang ayos ng lugar. May mga red petals sa sahig na nagkalat hanggang sa lamesa sa unahan. Lucas, nais sa tinig niya na lamang, wala na kasi siyang masabi. Lucas took her hands and kissed it. He gave a sweet smile bago siya hatakin ito papasok sa loob. Sila lang dalawa ang nasa loob ng yate. Wala silang kasama kahit na sino. Ikaw bang nagpapatakbo nito? Namamangha niyang tanong. But Lucas looked at her and just wink, a very sexy wink, para tuloy may mga paru-parong nagliliparan sa tiyan niya habang pinapanood niya si Lucas sa ginagawa nito. Halatang alam na alam nito kung paano patakbuhin ang yate. Ilang sandali, tumigil si Lucas at muling hinatak ang kamay niya palabas ng yate. Para saan ba kasi ito? Tinignan siya nito at may kakaiba sa tingin nito sa kanya. Sumagot ka nga, kanina pa ako nagtatanong sa iyo eh, okay ka lang ba? May kaba sa kanyang puso, hindi niya maiwasan, lalo na at hindi ito nagsasalita. Nilapitan niya ito nang hindi man lang sumagot sa huling tanong niya. Hinawakan niyang magkabilang pisngi nito. Are you nervous? Bagya siyang tumawa. Lucas cleared his throat and composed himself again and stared at her. Luna? Kabadong kabado ito but then he looked so sexy. Nakasuot ito ng tuxedo and looked formal. I know we started in complicated way and I just made you or rather force you to marry me. But I've never regret that. You just didn't know how happy I am that I have you now. Nanggigilid na ang mga luha niya. Hindi niya alam pero para kasi talagang naiiyak siya na hindi naman niya mawari kung bakit. Binaba niya ang kamay na nasa balikat ni Lucas. Ngunit kinuha iyon ng asawa niya at hinawakan at dinala sa kanyang labi. Lucas naman, bakit mo ba sinasabi to? Ano bang nangyayari sa'yo? Ngunit sa muli ay hindi na naman ito sumagot. Nakapikit lamang si Lucas habang dinadampian ito ng masuyong halik ang kanyang labi. I know, you didn't like me. Alam kong napilitan ka lang dahil sa iyong mga magulang. He looked at her habang siya hindi na kumukurap sa kakatingin sa kaharap. Luna? He took a deep breath. I want you to know that I love you. Puno ng sinseridad nitong sambit na halos pabulong lamang. Her lips parted kasabay ng mga luhang natipon sa kanyang mga mata. What? I love you. I really love you, Luna. Natulala lang siya at hindi na nakapagsalita pa. Akala niya kasi kung ano na magpapaalam na ito. Natakot lang siya kaya siya'y natigilan. Alam ko na mahirap sa iyo na paniwalaan ako but I honestly love you. Pinunasan nito ang mga luhang naglalanda sa kanyang pisngi. Sweetie, please, say something. Now he's begging. Nanginginig ang labi niya. Hindi alam kung ano bang dapat niyang sabihin. Kaya bago siya nagsalita, kinagat niya ang ibabang labi para mapigilan ang panginginig nun. Unti-unti siyang umiti habang nakatitig rito at umaagos sa mga luha para na siyang baliw sa taong kaharap niya ngayon. Ikinawit niya ang braso sa leeg ng asawa at niyakap niya ito bilang sagot sa mga sinasabi nito. Mahal din naman kita. Mahal na mahal kita, Lucas. Nginitian ang pagkatamis-tamis, ngunit hindi ito nakapagsalita o nakasagot man lang. Halatang gulat na gulat at tila inaabsorb pa sa isip ang mga sinabi niya.
ngunit unti-unting sumilay ang ngiti sa labi nito. "You love me?" Hindi pa rin makapaniwala nitong tanong. She pouted her lips. "Ang bingi naman ng asawa ko." "Oo, I love you." "I love you too." Iyon ang oras para sunggaban na siya ng halik ni Lucas. Wala na rin siyang ibang gusto kundi yun at tanging si Lucas lang. Mahal siya nito at mahal na mahal din niya si Lucas. Kahit ano pang nangyari nun, siguro'y magiging maayos din naman ang lahat. Tsaka na lamang niyang iisipin ng bukas, basta ngayon ay masaya siya. Masayang masaya na nasa tabi niya ng muli si Lucas. "You made me the happiest man in the universe, sweetie. I'm so happy right now." Maya-maya pa, sinuot nito sa daliri niyang may wedding ring ang singsing nitong hawak. She looked down. "You will marry me again in church, in front of our family and the whole world." "Bakit? Tinatanong mo na ba ako?" "You have no choice. You will be mine forever and ever." Napisil niya tuloy ang ilong nitong matangos. "Ang cute mo." "Ouch!" Reklamo nito pero hindi niya tinigilan dahil nanggigigil siya sa kagwapuhan ng asawa. Ngunit sa huli binitiwan niya naman ito at siniil ng halik ang mga labi ng nakangusong asawa habang hawak ang ilong nitong namumula. "Sinabi ko na Luis, hindi ako pupunta." Seryosong tinig ni Lucas habang may kausap ito sa cellphone. "Hinahanap ka niya kahapon pa. Umabot pa siya sa company para lamang makausap ka dahil hindi ka raw umattend ng ribbon cutting at grand opening ng mall niya. Mas mahalaga yung asawa ko. I don't care kung ano man ang sinabi niya." Bumuntong hininga siya bago binaba ang tawag. Nanggagalaiti raw sa galit si Stephanie at pumunta pa sa company. Ano bang problema ng babaeng yun? Una pa lang, alam nito na may asawa na siya pero bakit nagbubulag-bulagan? Ano bang gusto nitong palabasin? Isa pa, marami namang mas importanteng tao sa event na yun kahapon. Kaya kahit hindi siya bumalik, hindi siya hanapin. Pero sa sinabi ni Luis, mukhang kabaliktaran. Umuwi si Luna sa beach house kung saan ito na malagi ng ilang buwan at sumama siya sa asawa. Hindi kasi pwedeng hayaan niya ang babae dahil baka ano pang mangyari. Isa pa, nagbabalak na rin siyang iuwi ang asawa sa Manila. Gusto niya na kasing makasama ang mag-ina niya, lalo na ngayon at naayos na ang lahat sa kanilang dalawa. Nag-iisip rin siya ng isang magarang kasal para kay Luna kapag nakapanganak na ito. Lucas, natigilan siya at lumingon sa asawang kakapasok lamang ng kwarto. "Yes, sweetie." Ngumiti siya at hindi na binigyang pansin ang mga sinabi ng kanyang pinsan. Lumapit siya rito. "When will be your next check-up? Kahapon ng huli, diba?" Tumaas ang kilay ni Luna. Nagtataka kung paano nalaman ng tungkol doon. "Paano mo nalaman na nagpa-check-up ako kahapon?" Hinawi niya ang takas na buhok na nasa labi ng asawa at nilagay sa likod ng tenga nito. "Dahil kay Luis, siya ang nagbabantay sa'yo nung umalis ka sa bahay. Hindi ako pwedeng magpakita sa'yo dahil sa mga iilang bagay na kinatatakutan ko na baka madamay ka sa mga banta sa buhay ko." Buntong hininga ang sagot nito. Sinabi niya na kagabi ang tungkol sa lahat ng nangyari habang wala ang asawa niya sa tabi. Ayaw sana niya dahil baka magalala ito pero sadyang mapilit si Luna kaya wala siyang nagawa kundi ikwento ang tungkol sa pagtatangkang pagpatay sa kanya. Sumandal siya sa balikat ng asawa. Wala na siyang ibang mahihiling pa lalo na at kasama niya na ngayon si Lucas. Ngumiti pa siya habang pinaglalaroan ng asawa ang mga daliri niya sa kamay at kung minsan dinadala ito sa labi nito. "Salamat kay Luis, he did a great job dahil hindi ka napahamak habang wala ako." Ngumiti ito at binigyan siya ng halik sa tungkil ng kanyang ilong. "We should visit your hobby." Umalis siya sa balikat nito at humarap sa kausap. "Bakit? Eh kahapon lang ako nagpunta dun eh. Gusto ko sanang bumalik na tayo ng Manila, sa bahay natin." Ngumiti ito at tila natutunaw ang puso niya sa tuwing ginagawa ay ni Lucas. "Babalik tayo sa Manila?" Bumakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Napaisip tuloy siya na kung may mali ba sa tanong niya o sa tono ng boses niya. "Why, ayaw mo ba? I can stay here naman. Kahit sa naman ako tumira, ayos lang sa akin. Basta kasama kita araw-araw ng aking buhay." Ang ooy ng asawa niya, nagtanong lang naman siya eh. "Lalo na ngayon at ilang buwan na lang ay manganganak ka na. Kailangan lagi ako nasa tabi mo dahil gusto ko maging maayos kay ni Bibi." Tagos sa puso ang mga sinabi nito sa kanya na animoy handang magpaalipin sa kanya anuman ang mangyari. Umiti siya rito. "Ayos lang naman sa akin na bumalik ng Manila eh. Namimiss ko na nga rin si Nanay Lota." Si Nanay Lota lang niya dahil hindi niya naman kailangan ng mga magulang lalo na ang mom niya na walang ginawa kundi ang gawin siyang kolateral dahil sa bisyo nito. Sana lang ay masaya na sila dahil sa ginawa nila
Pasalamat nga lang siya dahil mabait pa rin ang Diyos na nabigyan siya ng kagaya ni Lucas. How about your mom and dad? Hindi siya sumagot at tahimik lamang ng ilang segundo. Hayaan mo na sila, wala namang magagawa ang galit ko sa kanila. Ang importante lang ngayon. Hinalikan nito ang likod ng kanyang palad. Sige, I'll prepare your things right before your check-up. Mahirap na, baka hindi ka payagan tapos masayang lang ang pag-iimpake ng mga gamit mo. Wait, sweetie, is your doctor is a woman? Nagsalubong ang mga kilay nito sa huling tanong. Tumango lang siya para sa sagot. Good, pwede na ba tayong umalis ngayon? Okay. Nakakatunan ng puso ang mga pag-alalay ni Lucas sa kanya. Kahit kaunting bagay, ay ito pa ang gumagawa. Kaya nga't napakaswerte niya. Bakit ba naisip niyang lumayo sa taong to? Nasayang tuloy ang ilang buwang paglayo niya rito. Pero ano pa nga bang magagawa niya kung nangyari na ang dapat mangyari? Pumayag naman ang ubi niya na magbiyahe siya pabalik sa Manila. Hindi naman daw masela ng pagbubuntis niya, kaya't ayos lamang. Isa pa, by land lang ang biyahe, kaya siya ay pinayagan. Sa hospital, ay lagi nakapalupot ang braso nito sa kanya, habang sa kabilang balikat ay ang shoulder bag niya. Imagine, ang isang president and CEO ng malaking company ay may bitbit na pambabaing bag. Minsan nga naitanong niya sa sarili kung ano bang nagawa niyang kabutihan para bigyan siya ng ganito kagwapo at kabait na asawa. Everything is normal hanggang sa pag-uwi at pag-ayos at impake ng mga gamit niya ay si Lucas. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama at nakatitig lamang sa asawa, hindi niya maiwasang tumitig rito. Kapag kasi kumukuha ito ng mga damit sa cabinet, gumagalaw ang muscle nito sa braso. Ang macho ng asawa niya, ang sarap nitong panuorin. Ngunit nang bigla itong humarap sa kanyang dako. Loving the view, sweetie. Napalunok siya nang wala sa oras, kaya kailangan niyang ibaling sa ibang direksyon ang mga mata niya. Bilisan mo na po, ani niya rito. I'm done. Ngumiti ito at ziniper ang maleta na nagpapatunay na tapos na nga ito sa pagliligpit. Nagpaalam siya kay Ate Marina at Chari. Ate, balik ka rito ha. Umiiyak ito, ngunit agad ring pinapahid ng kamay. Oo naman, minsan pumunta rin kayo ng Manila. Kakausapin ko si Lucas na doon ka mag-aral siya para kahit papaano makatapos ka ng kolehiyo. Iyakap siya nito, ginantihan niya naman at maging siya ay naiiyak na rin. Salamat Luna ha, ingat kayo sa biyahe at ilayo kayo sa panganib, sambit ni Ate Marina. Tumango siya matapos bumitaw kay Chari. Mabigat sa loob na umalis pero inisip na lamang niya na babalik din naman siya rito sa ibang pagkakataon. Kasama niya si Lucas sa sasakyan habang si Manong Ben ang driver. May dalawang kotse ang nakasunod sa kanilang likuran. Nagdagdag pa ito ng dalawa pang mga tauhan para makasigurado na ligtas nga ang pagbabalik nila sa Manila. Tahimik lamang sa loob ng kotse. Nakasandal siya sa balikat ng asawa habang nakapikit. Inaantok kasi talaga siya lalo pa't malamig ang aircon. Napansin siguro iyon ng kanyang asawa kaya hinubad nito ang suit na suot at kinumot sa kanya. Ramdam niya pero hindi siya dumilat. Ang sarap ng pakiramdam niya at ramdam niyang safe na safe siya sa tabi ng lalaking ito. Mukhang wala na siyang ibang mahihiling pa sa mga oras na to. Ngunit nagulat na lamang sila sa likod nang biglang tumirik ang kotse. President! Dapa! Sigaw ni Ben nang makita sa kabilang bahagi ng kalsada ang dalawang kalalakihang may hawak na mga baril at nakatutok iyon sa likod kung saan sila nakaupo ng asawang si Lucas. Honey, please answer me. Please, huwag kang pipikit. Huwag, maawa ka. Umaalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya sa bahaging yon ng highway. Tanging siya at si Manong Ben ang naroon dahil inabol ng mga tauhan ni Lucas ang bumaril sa kotse nilang sinasakyan. Si Lucas ang lubhang nasugatan dahil dumapa ito sa ibabaw ni Luna upang hindi matamaan ang asawa. Sa braso at gilid ang natamaan, hindi niya alam kung yun lang ba o may iba pa. Hindi niya na makita sa dami ng dugong nagkalat at maging sa katawan nito. Si Manong Ben ay nadaplisan sa binti nito kaya kailangan din ng paunang lunas. Ma'am, kailangan na po namin siyang dalhin sa hospital. Usal ng rescuer nang hindi niya bitawan ang katawan ng asawa na nakangiti pa rin kahit may tama na ng baril. Are you okay, sweetie? Nagawa pa nitong tanungin siya kung ayos lang ba siya at hinimas pa ang tiyan niya. Doon na siya humagulgul ng tuluyan. Hindi niya ito kaya. Parang ang sakit sa puso niya habang nakikitang nakangiti ang asawa habang unti-unting pinipikit ang mga mata. Honey, don't. Please don't. Pinipilit niya itong kausapin habang sinusundan ng asawa na sinasakay sa ambulansya.
Maging si Manong Ben ay sinasakay na rin sa kabilang sasakyan. Pigil ang kanyang hininga habang taimtim na nagdarasal na sana umabot sila sa hospital at hindi mawalan ng malay ang kanyang asawa. Pakakasalan mo ko, di ba? Pakakasal pa ako sa iyo eh. Kaya wag mo kong iiwan ha, please. Mahal na mahal kita, Lucas. Mahal na mahal ka namin ng baby mo. Lalaban ka, di ba? Matapang ka, alam ko. Huwag kang pipikit. Huwag kang pipikit. Magagalit ako sa iyo kapag pumikit ka. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha niya habang tuloy-tuloy na kinakausap ang asawa. Ngunit hindi na sumasagot si Lucas. Nakangiti lamang ito at hawak niya ang kamay nito. Minsan ay pinipisil niya upang hindi tuluyang pumikit ang lalaki. Lucas, dahan-dahang ay pinipikit ang mga mata kaya tinatawag niya ito. Ma'am Luna, huwag na po kayong tumakbo, baka mapano po kayo. Hinawakan siya ni Manong Ben, susunod kasi sana siya sa stretcher patungo sa ER. Manong Ben ang asawa ko. Patuloy sa pagdaloy ang mga luha niya. Ma'am, isipin niyo rin po yung kalagayan ninyo. Makakaligtas po si President. Sigurado yan, kaya sana wag nyo ring pababayaan ang sarili't anak ko ninyo dahil siya ang nagpatama sa mga bala at sinalo lahat yun para hindi kayo mapahamak ng anak mo, ma'am. Oo, para siguro talaga sa kanya ang balang yun, ngunit maagap na sinalo yun lahat ni Lucas nang bigla siyang hilahin upang yumuko at dumapa ang asawa sa kanyang ibabaw, kaya wala siyang tama. Nigalos ngay wala dahil lahat ay nasalo ni Lucas. Manong Ben, wala na siyang ibang masabi pa kundi tawagin ang pangalan ni Ben at muling humagulgol. Dahan-dahan siyang lumapit sa ER at tahimik na lumuluha ron. Naghihintay sa paglabas ng kanyang asawa at dalangin niya na sana'y maging maayos ang lahat. Ilang minuto siyang nakatayo sa labas ng pinto ng ER nang biglang dumating si Luis, ngunit tinignan niya lamang ito na may lungkot sa mga mata. Luna, nasaan si Lucas? Yumuko siya at muling dumaloy ang mga luha sa pisngi. Nasa loob. Mahina niyang sagot na sabunutan lamang ni Luis ang sariling buhok. Maging si Luis ay nag-aalala rin, ngunit wala naman itong magagawa kundi maghintay na lamang. Nahuli ba yung may gawa nitong lahat? Nauutal niyang wika. It was Stephanie. Nagulat siya at tumingin sa binata. Hindi kasi niya kilala kung sino ang tinutukoy nito. Stephanie Delgado, anak ng isa sa mga stockholders ng company. Matagal nang may gusto sa asawa mo. Nagawa niya ito dahil sa pansariling rason. I don't know kung bakit kailangan pang umabot sa ganito. But don't worry, naayos ko na ang tungkol sa babaeng yun at sa mga gunmans niya na may gawa nito. Akong dudurog sa kanila. I swear. Anito sa nanlilisik na mga mata. Ang totoo, ngayon niya lamang ito nakita, pero kilala niya dahil minsan naririnig niya ang usapan nito at ni Lucas na kanyang asawa. Maya-maya pa, dumating din si Helga na ina niya at ama niya. Humahangos pa ang dalawa nang tumapat sa harapan niya. Anak, kamusta ka? Wika ng ama niya na nasa mismong harapan niya. Ayos lang, Dad. Walang buhay niyang sagot rito. Luna, pwede ba kitang mayakap, anak? Mahinang usal ng kanyang ama. Tumulo ng kusa ang kanyang mga luha. Tumayo siya sa kinaupuan at walang umik na yumakap sa kanyang daddy. She miss her dad so much. Ayaw lang niyang aminin. Mahal niya ito pero pilit niyang winawaksi sa puso't isipan. Hanggang ngayon kasi, may hinanakit pa rin siya sa mga magulang. I'm really sorry for all of this, anak. Kasalanan ko. Kasalanan ko ito. Humikbi siya. Akala niya wala na siyang iluluha pa. Ngunit marami pa rin palang natitirang tubig sa kanyang mga mata. Humahagulgol habang yakap siya ng ama. Shh, please stop crying. Magiging maayos din ang lahat, anak. Nandito ko. Nandito ang mom mo. Hinagod nito ang likod niya na animoy bata. Naalala niya noon sa tuwing iiyak siya ay sa daddy niya siya dumidiretso at nagpapaalo. Ngayong matanda na siya, sa daddy pa rin pala niya siya muling magpapaalo. Anak, baka mapano ang baby mo kapag hindi ka tumigil sa pag-iyak mo. Si Helga ay napalapit na rin at pinunasan ang mga luha niya. Nakangiti ito sa kanya. Mama, ngumiti ang babae. I'm sorry also, hindi ko dapat ginawa yun. Patawarin mo kami ng daddy mo. Hinawi nito ang mga naligaw na buhok sa mukha niya at nilagay sa likod ng tenga. Patawad kung nagawa namin lahat ng yun, anak. Kumalas siya sa ama at niyakap ang kanyang ina. Ang tanging hinihintay lang pala niya ay ang mga magulang na humingi ng tawad sa kanya. Sapat na yun para maglaho ang lahat ng galit at hinanakit sa puso niya na itinago niya ng ilang taon. Umiyak maging ang mami niya. Mahigpit na yakap ang binalik nito sa kanya.
Ang ama niya ay napayakap na rin sa mag-ina nito. Masarap sa pakiramdam ang magpatawad. Wala kang kinikimkim na galit sa puso mo. Walang hinanakit na nakatago rito. Mas makakahinga ka ng maluwag kapag wala kang galit na itinatago. Matapos ng tagpong yon, sabay-sabay silang naghintay sa resulta ng operasyon. Siguro umabot ng 7 oras bago natapos ang operasyon. Nakatulog na nga siya. Si Luis na rin ang bumili na makakain nila at habang naghihintay, hindi siya iniwan ng kanyang mga magulang. Nasa tabi lamang niya ang ama't ina habang naghihintay sa kanyang asawa. Kahit sa ganitong paraan, ramdam niyang may pakailam na ang mga magulang niya sa kanya hanggang sa bumukas ang ER at unang-unang lumabas ay ang doktor na naka-face mask. Tumayo siya habang inalalayan ng kanyang ina. Pagtanggal ng face mask ng doktor at gloves nito ay doon lang nagsimulang magsalita ang lalaking manggagamot. Kita sa mga mata nito ang lungkot at pagod. Mrs. Asuncion, tumango siya rito. Oho, ako ho yung asawa. Aligagang sagot niya. Yumuko ang doktor bago sumagot. I'm sorry. Makahulog ang sambit nito, kaya hindi niya napigilang mahulog ang halos sabay-sabay ang mga natitirang luha sa kanyang mga mata. Ilang buwan na ang nakalipas, pero hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Araw-araw siyang umiiyak, araw-araw na lang siyang malungkot, hindi makatulog at laging si Lucas ang kanyang napapaginipan. Pinilit na lamang niyang maging matatag para sa kanilang anak, kabuanan niya na ngayon. Ngunit wala si Lucas para palakasin ang kanyang loob. Ang hirap-hirap ng ganitong pakiramdam, akala niya ay hindi na siya muling mag-iisa pa dahil kasama niya si Lucas. Ngunit nagkamali siya dahil nawala rin ulit ang asawa niya. Pinipilit niyang sarili na maging matatag, pero ano bang dapat niyang gawin para maging malakas na asawa? Pero pasalamat siya dahil naroon ang mami at daddy niya, si Lily, para damayan siya sa araw-araw, kasama si Nanay Lota niya na lagi nakaalalay sa lahat ng oras. Kakauwi lang ng mami niya, kaya ngayon siya na lang muling mag-isa sa kanyang silid at sa tuwing sasapit ang takip silim, lagi siyang napapaluha, lagi niya kasing naaalala ang asawa. Ilang buwan na ang nakaraan, pero sariwa pa rin ang sakit sa puso niya, sakit na araw-araw niyang nararamdaman sa tuwing makikita sa imahinasyon ang masayang mukha nito. Iha, ayos ka lang ba? Napukaw siya sa pagtawag ni Nanay Lota. Lumingon siya dahil heto't natulala na naman siya at sandaling tumigil sa gitnang bahagi ng hagdan. Oo nay, ayos lang po. Aniya na lamang at bumaba ng tuluyan. Anong gusto mo? Gusto mo ng prutas? Magbabalat ako. Nakangiting tura ng matanda, ngunit umiling siya bago sumagot. Nay, kung nandito siguro si Lucas, may humihimas ng tiyan ko, ano? Para siyang wala sa sarili habang himas-himas ang may kalakihan ng tiyan. Ilang linggo na lang at masisilayan na niya ang anak nila ni Lucas. Wala pa siyang naiisip na ipapangalan sa anak nila ng asawa. Gusto sana niya si Lucas ang magpapangalan. Ngunit paano ba mangyayari kung hindi niya kasama ang lalaki? Iha, magpakatatag ka para sa inyo ng baby mo. Pasasaan ba't malalampasan mo rin ang lahat ng to? Buntong hininga ang tanging sagot niya, kasabay ng mga namumuong luha sa kanyang mga mata. Tumulo iyon ng kusa. Iha, mabuti pa tulungan mo ko magluto. Ano bang gusto mong hapunan? Nakita ni Nanay Lota ang pagtulo ng mga luha niya, kaya't iniba na nito ang usapan. Pinunasan niya ang mga luha at humakbang upang sumunod kay Nanay Lota sa kusina. Ngunit tumigil siya sa paglalakad nang may maramdamang likidong tumutulo sa kanyang hita at nang itaas niya ang suot na dress ay ganun na lamang ang takot niya nang makita niya ang sariling dugo na dumadaloy pababa sa kanyang binti. Nay, may dugo! Aniya at nanginginig na sa sobrang takot. Diyos ko, dinudugo ka Luna! Hindi alam ni Nanay Lota kung anong uunahin, ang tumawag ba o aalalayan siya. Mabuti na lang at pumasok si Manong Ben sa loob ng bahay, kaya agad nitong nakita ang mga nangyayari. Nay, nasambit pa niya bago siya tuluyang nawalan ng malay. Purong kaba ang namamayani sa lahat, lalong-lalo na sa ina at ama ni Luna. Nasa labas sila ng ER, kasama si Lily, Marina at Chari na lumuwas pa ng Manila para makibalita sa nangyari kay Luna. Manang, anong nangyari? Sabay-sabay na tumingin ang lahat ng naroon sa nagsalita. Hingal na hingal pa si Luis habang nakatayo sa harap ng lahat at nakatalikod sa pintuan ng ER. Dinugo po si Luna, sir. Bakit? Anong nangyari at nagkaganon? Anito sa seryoso at kinakabahang tinig. Bubuka na sana ang bibig ni Manang Lota
nang bumukas ang pinto ng ER at lumabas mula roon ang babaeng naka-white coat at blue na scrub suit na panloob. Tinanggal nito ang mask. Nasaan ang asawa ni Mrs. Asuncion? Tinignan nito si Luis. Ako po yung pinsan ng asawa niya. Kamusta po siya? Bumuntong hininga ang doktor. Kinabahan na rin siya. The patient is suffering from severe stress kahit sumakit ng husto ang tiyan niya. Dahilan para duguin ang pasyente. But her water broke, so we need to get out of the baby. But the problem is, she is unconscious. She will undergo cesarean? Unfortunately, yes. Kapag hindi pa siya nagising, kaya kailangan ko po makausap ang asawa ng pasyente para sa consent. Tumingin ito sa lahat ng naroon, maging siya hindi rin alam ang isasagot. Wala ring naisagot ang ina nito't ama dahil humikbi na si Helga habang yakap-yakap ang asawa. Wala ang asawa niya, Dok. Kailangan niyong gawin ng lahat anuman ang mangyari. Kinakabahan siya dahil kapag may nangyari sa asawa ni Lucas, siya ang magiging kawawa. Kumunot ang noonang doktor. Okay, we'll do everything from them to be safe. Excuse me, bago ito muling bumalik sa loob, ilang oras muli ang hinintay nila. Kinakabahan ang lahat. Ilang saglit ay may tatlong nurse ang pumasok sa ER. Kaba ang namamayani sa lahat habang tahimik na naghihintay sa resulta. Matapos ang ilang oras, ay safe na na-deliver ni Luna ang baby nito na hindi na kailangan ng CS. Naging maayos ang lahat hanggang sa huli. Doon lang din nakahinga ng maluwag ang pamilya ng babae. Umuwi muna si Manang Lota, kukuha daw ng mga pangunahing gamit sa bahay. Naiwan doon si Helga at asawa nito. Si Lily ay nauna na dahil may aayusin pa raw sa resto. Nakauwi na rin si Luis mga kalahating oras nang nakalipas. Ngunit nandoon si Chari at Marina na ina ng dalagita. Himbing ang tulog ni Luna. Halatang pagod na pagod ang mukha nito habang katabi ang baby girl nito. Kita rin ang lungkot sa labi nito. Paano na yung anak natin? Pabulong na wika ni Helga sa asawa. Nasa tabi sila ng kanilang anak na natutulog. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos, Helga. Bumuntong hininga ang lalaki habang hinahaplos ang mukha ng anak nito. Awang-awa sila kay Luna. Ilang buwan na kasi itong nahihirapan. Alam nilang hindi madali ang pinagdadaanan ng kanilang anak. Siguro, dinugo ito dahil sa sobrang stress. Halos araw-araw kasi umiiyak ito't hindi matanggap ang mga nangyari kay Lucas. Wala silang magagawa. Hindi nila hawak ang kapalaran. Kung sana lamang ay may mahika sila na pwedeng ikumpas upang mawala ang lahat ng sakit at paghihirap ng kanilang anak, sana ay ginawa na nila. Ngunit wala. At ngayon, natatakot sila na baka paggising ni Luna, asawa muli nito ang hanapin. Anong isasagot nila? Ano ang tamang salita na pwedeng sabihin para hindi ito umiyak muli? Tita, bumukas ang pinto at si Lily ang pumasok. Humihingal pa ito habang palapit sa mag-asawa. Bakit? Anong nangyari, Lily? Kita sa mga mata ng dalaga ang saya, kaya't nagtaka na sila. Si Lucas po. Saan si Lucas? Nung araw na naoperahan ito ay sumuko at pinanghinaan na ng loob ang doktor dahil sa mga tama nito. May daplis sa ngatay, maging ang balikat at kalawang bahagi ng lungs ay natamaan din. Yun lamang hindi napuruhan. Ngunit dahil sa kakulangan sa mga high-tech technology ang hospital, sumuko ang mga doktor at napagdesisyonan ng mga ito na dalhin sa States ang lalaki. Dahil malaki ang chance na mapagaling ito ron, agad-agad ay nag-request si Luis ng private plane para sa pinsan. Kahit sa araw na iyon mismo, lumipad si Lucas kasama si Luis patungo sa ibang bansa. Hindi nila sinabi kay Luna ang totoong kondisyon dahil baka kung mapano ito. Inaalala ni Luis na buntis ang asawa ng kanyang pinsan. Tanging nasabi lamang niya, ligtas na sa kapahamakan ang asawa nito. Hindi ito nagkwento, hindi ito nagsabi kung ano ang tunay na kalagayan. Nakoma ng halos 4 na buwan si Lucas, gawa iyon ng maraming tama ng bala. Ilang ulit ding naging 50-50 ang buhay nito, ngunit kahit ganon, pinilit ni Luis na wag sabihin kay Luna. Ginawa niya ang lahat para lang maging maayos ang pinsan. Si Luis ang gumawa ng lahat, nag-ayos at nagbantay kay Lucas. Umuwi lamang ito ng Pilipinas nang tumawag si Lily na dinugo si Luna. Wala siyang ibang choice dahil siya lamang ang inaasahan ng mga ito. Wala rin kasing pamilya si Lucas maliban sa kanya, kaya't sino ang gagawa? Walang iba kundi siya lamang. Hindi nawala ng pag-asa si Luis, kagaya ng paglaban ni Lucas sa kamatayan ng ilang beses. Bakit, iha? May nangyari ba? Pabulong na tura ni Helga sa kakalapit lang na si Lily.
Tita, gising na po si Lucas. Kakatawag lamang po ni Luis. Ngumiti ang mag-asawa. Animoy na bunutan ang tinik sa lalamunan. Hindi na iiyak ang anak nila. Hindi na malulungkot pa. Hindi na luluha tuwing mamimiss nito ang asawa. Wala silang magawa nun. Wala silang ibang sinasabi kundi ang magpakatatag ito para sa kanilang anak. Dahil maging sila, hindi rin alam kung anong talagang kalagayan ni Lucas sa abroad. Normal si Luna sa tuwing kasama sila. Ngunit sa tuwing aalis sila at nag-iisa ito, umiiyak ang anak nila. Alam iyon ni Helga dahil kay Nanay Lota na lagi nagsusumbong sa kanilang mag-asawa. Naaawa raw kasi talagang matanda sa alaga. Binuhat niya ang kanyang anak at hinili. Ngayong araw ang labas nila sa hospital. Ngunit wala man na siyang balita kay Lucas kung kamusta na ba ito. Nag-aalala siya na baka hindi na bumalik si Lucas sa kanila ng kanyang anak. Natatakot siya sa mga posibleng mangyari. Ayaw niya mag-isip ng kung ano-ano. Pero ang haba-haba na nang nilagi ng asawa niya sa ibang bansa. Pero wala man lang sinasabi si Luis o mas mahabang salita na pwedeng i-describe sa asawa niya. Tanging, he's fine, he's doing well. Wala na bang iba? Kaya araw-araw siyang natatakot at nag-iisip. Kadalasan, tutulo na lang ang luha niya dahil sa mga posibilidad na nasa isipan niya. Natatakot siya. Natatakot na hindi niya na makitang muli ang asawa. Kasama si Ate Marina, Chari at ang mga magulang niya maging si Manang Lota, sabay-sabay nila siyang hinatid sa bahay. Masaya ang lahat na hindi mo aakalaing wala ng ibang problema. Ang nais lang naman ng pamilya niya ay maiwasang wag siyang mag-isip ng kung ano-ano man. Pero maaari ba yun? Kahit ano pang gawing pagpapasaya sa kanya, darating pa rin sa punto na tutulo na lang ng kusa ang kanyang luha. Lalo na kapag siya na lamang mag-isa. Minsan, magigising na lamang siya ng alas dos ng madaling araw, iiyak ng iiyak. Miss na miss niya na si Lucas. Kung ano man ang nangyari sa asawa niya, sana'y maayos na. Sana'y makauwi na si Lucas. Nangungulila na siya ng sobra. Lumapit siya sa baby niya na nasa crib. Pinagmasdan niya ang natutulog na anak. Wala ka man lang naman na sa akin anak. Halos lahat ay sa daddy mo ah. Isip niya habang nakatanaw sa himbing niyang baby girl. Aniska ang pangalang na pili niya. Simple lang, ayaw niya kasing mahirapan ang anak niya sa pagsusulat ng pangalan nito kapag nag-aaral. Ilang saglit, marahan niyang binuhat ang bata't nilipat sa kama. Hindi naman malikot matulog ang baby niya kaya ayos lang. Nilagyan din niya ng hotdog pillow ang magkabilang gilid ng baby't ito'y kinumutan. Matapos nun, tumayo siya upang pulutin ang mga nagkalat na mga gamit at nilagay sa sisidlan. Nang makitang maayos ng lahat, tumabi na siya sa anak at pumikit na. Ngunit na alimpungatan siya't biglang napadilat. Si baby Aniska ang una niyang tinignan. Himbing pa rin itong natutulog. Sumulyap siya sa wall clock. It's 3:30 in the morning. Ewan ba niya kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya? Tumayo siya at lumapit sa mini table na nasa tabi ng kama kung saan nakapatong ang lampshade. Kinuha niya ang cellphone doon at binuksan. May ilang text message mula sa mami niya na nagpapaalala ng ilang bagay at mga ano ang gagawin kapag umiiyak ang anak niya. Napangiti siya dahil ramdam niya talagang nagbago na ang kanyang ina. Sa hindi malamang dahilan, nawala ang antok niya hanggang sa may kaluskos siyang narinig mula sa pintuan. Kinakabahan siya, iniisip na baka si Nanay Lota niya o si Manong Ben yun. Gusto niya sanang lumabas pero ayaw niyang iwan ang baby niya. Lumapit siya sa pinto upang sumilip sana. Nakapadyama naman siya at naka-spaghetti strap t-shirt. Pero bago niya hawakan ng doorknob, ay kusa nang bumukas yun. Nagulat siya. Ngunit mas nagulat siya nang mapagsino ang nasa harapan niya. Gulat din itong pinagmasdan siya. At kitang-kita niya ang pagkahingal nito. Nang gilid ang mga luha niya sa mga mata, bigla na kasing kumabog ang puso niya at nagwawala na. Sweetie, mahina nitong sambit, doon na sabay-sabay na tumulo ang kanyang mga luha. I love you, Luna. I love you so much, he said between their kisses. I love you so much. God, I miss you so much. He kissed her again. Habang hinahalikan nito si Luna, patuloy nitong sinasabi ang mga katagang yun. Maya-maya, hinalikan nito ang ilong, pisngi, kamay, balikat at muling bumalik sa kanyang labi. Pareho silang inihingal nang ipagdaop nito ang mga noon nila. I miss you so much, Luna. I've been dying to see you, to kiss you, to touch you like this. Napaiyak na lamang siya kahit nagpanik ito. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi. Hey, sweetie, stop crying. I'm sorry, sweetie. I'm really sorry.
Hinalikan siya ulit nito at pinunasan ang kanyang luha. Bakit sobrang tagal mo? Bakit ngayon ka lang? Akala ko hindi ka nababalik sa akin. Yumakap ito sa kanya. Mahigpit na yakap. Binaon nito ang mukha sa kanyang dibdib. Damang-dama niya ang hininga nito. Ngunit natigilan si Lucas. Umiyak kasi ang baby na nasa kama. Bumitaw siya sa yakap na yun. Alam niyang tigilan ito, pero agad pa rin siyang lumapit sa sanggol. Kinuha niya ang malinis na feeding bottle at nagtimpla ng gatas habang si Lucas nakatayo pa rin sa tabi niya. Matapos niyang magtimpla, naupo siya sa gilid ng kama at sinubo ang gatas sa baby nila. Gutom na pala ito. Lumingon siya kay Lucas at nakita niyang umiiyak ang asawa. Lumapit ito sa kanila at lumuhod sa gilid ng kama. She's so happiness in him. Unti-unting tinaas nito ang kamay at tila nag-aalangan pang hawakan ang anak nito. Like Lucas is scared to touch his daughter, na animoy natatakot na baka masaktan nito ang anak. Tinignan nito siya habang may luha ang mga mata. He bit his lower lip. Can I touch him? Paalam nito. Ngumiti naman siya bago sumagot. Siyempre naman, anak mo siya. She is Anais Camontimayor Asuncion, she said habang nakangiti sa asawa. Hey Anais Camay daughter, daddy's here. I'm sorry kung wala ko sa tabi ninyo ni mami nung lumabas ka ha. Bumuntong hininga ito. But I'm here now. Daddy loves you. I love you and I'm so in love with you and with your mom. Lucas' point of view. Pagdilat ko ng aking mga mata ay purong puti ang una kong nasilayan. Napaisip agad ako na baka patay na ako dahil sa nakakasilaw na paligid. Kinabahan at agad kong sinipat ang aking sarili at nang mapagtantong buhay pa nga ako ay agad na bumalikwas at napaupo ako. Nasa hospital ako, hindi ko alam kung kailan pa ako naririto. Wala man lang ako naaalala kahit na ano. Isa-isa kong tinanggal ang mga aparatos na nakakabit sa akin. Wala akong naaalala. Kaya muli akong pumikit na baka sakaling may pumasok sa aking isipan. Habang ginagawa ko yun, isa-isang tumitilapo ng mga gamit sa hospital room kung nasan ako. Maging ang mga oxygen tank ay natumba dahil sa pagwawala ko. Hindi ito maaari. Hindi pwedeng wala akong maalala. Tumigil lamang ako nang pumasok ang tatlong mga lalaki sa loob ng silid. Nurse ang dalawa sa hula niya. Kumapit ang dalawa at biglang hinawakan na magkabilang braso ko. Sigurado akong doktor ang nasa harapan ko. Mr. Asuncion, please calm down. Kano ang mga ito? Mukhang wala siya sa Pilipinas. What happened to me? I need to know everything, anything. Malakas na ang aking boses. Yes, we will explain it to you. So please calm down. Pilit akong kumalma hanggang sa malaman ko ang lahat. Sa bawat salita ng doktor, unti-unti ring nagbabalik ang aking mga alaala kung paano ko nagkaganito at kung bakit ako narito. Nasa kalagitnaan ng pagpapaliwanag ang doktor nang bumukas ang private room kung nasaan kami ngayon. Nang makita ko ang lalaki, agad nag-flashback sa utak ko ang lahat. Nakaramdam na rin ako ng pananakit ng ulo, ngunit hindi ko halos iniinda yun. Napapangiwi ako nagtanong, Luis, nasaan ang asawa ko? Tumayo ako. Hindi ko rin maiwasang manggilid ang aking luha dahil buntis si Luna. Buntis ang asawa ko at pauwi na sila noon nang mangyari ang pamamaril. Ilang araw ako na koma, Luis. Sumagot ka. Isang linggo ba? Dalawa ba? Galit at kaba, takot at pangamba ang tanging nasa puso ko ngayon habang inihintay ang sagot mula sa aking pinsan. 4 months, Lucas. 4 buwan kang walang malay. Nakayuko nitong sambit. Unti-unti akong nanghina. Tila walang lakas ako na paupo sa gilid ng aking kama. How? Paano? Paano ko nakatulog ng ganong katagal? Ang asawa ko, ang anak namin. Tumayo ako at mabilis na tinungo ang pintuan. I need to go home. Gusto kong malaman kung anong nangyari sa mag-ina ko. Gusto ko silang makita. Ngunit natigilan ako nang hawakan ng dalawang lalaking nurse ang magkabilang kamay ko. Lucas, maghintay ka. Kailangan muna nating makasigurado. Kung kamusta na ba ang vital signs mo? Kung maayos ka na ba talaga? Kung pwede ka na bang... Luis, naghihintay ang mag-ina ko sa akin. Kailangan ko nang umuwi. Pilit kong winasiwa sa mga kamay ng nakapalupot sa magkabila kong braso. Ngunit ramdam kong hindi ako ganun kalakas. Siguro'y dahil sa ilang buwang nakahiga at walang malay. Isang araw, bago ako tuluyang nakalabas, dahil mabilis na kumilos si Luis upang ayusin ang paglipad namin pabalik sa Pilipinas, habang naghihintay ako, ay purong kaba ang nangingibabaw sa buong pagkatao ko. Lalo na,
nang sabihin ni Luis na nanganak na raw ang aking asawa. Halo-halong emosyon ang pumapangibabaw sa buo kong pagkatao habang naghihintay na lumapag ang private plane sa airport. Luis told me na nahuli na raw si Stephanie at nasa kustodiya na ngayon ng mga pulis. Kasabwat nito si Derek, si Stephanie ang nag-ungkat ng lahat. Ayon dito ay hindi pwedeng siya lang daw ang makulong. Ang sabi pa, sinulusulan lang daw ito ni Derek kaya para maging patas, pinahuli rin ni Luis maging ang gagong si Derek. Pero ayoko na munang isipin ang tungkol sa mga hayop na yun dahil mas mahalaga sa akin ang aking asawa. Pinaubaya ko na lamang kay Luis ang lahat. After all, abogado si Luis kahit alam nito kung anong nararapat gawin sa mga kagaya ni Derek at ni Stephanie. Wala pa akong tulog nang bumaba ako ng sasakyan. Tumakbo ako paakit ng kwarto namin ni Luna. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang pagbukas ko ng pinto ay mukha agad ng pinakamamahal kong babae ang bumungad sa akin. Ang babaeng pinangarap ko ng tahimik. Ang babaeng laman ng aking panaginip sa nakalipas na ilang taon. Sweetie, I almost whispered. After 3 years, he was watching his wife in the kitchen habang hawak niya si Aniska na ngayon ay nakahilig sa kanyang balikat habang buhat-buhat niya ito. Malamang ay napagod dahil ngayon ang 3rd kaarawan ng kanilang anak. Nagkaroon ng salo-salo sa bahay nila at malalapit na pamilya lamang ang invited. Ang pamilya ni Luna, ang best friend nitong si Lily, kasama ang mapapangasawa nito. Hindi si Gabby at wala silang alam kung bakit hindi si Gabby ang pakakasala ni Lily. Lahat ng nakakakilala, lalong-lalo na si Luna, ay iyon din ang gustong itanong at malaman. Ngunit walang ibang sagot si Lily, kundi ang tipid nitong ngiti. Pero sana kahit anuman ang mangyari, maging masaya pa rin ang best friend ni Luna na siyang tumulong sa kanya upang malampasan ang lahat ng hirap na kanyang pinagdaanan. Gusto ni Lucas na ingranding handaan ang gawin nila sa panganay nilang anak, ngunit hindi pumayag si Luna. Masyado raw iyong mahal at gusto lamang ng babae, simple lamang. Naroon din si Ate Marina, wala raw si Chari dahil busy ito sa pag-aaral. Si Lucas ang sumagot ng lahat ng tuition fees ng dalaga hanggang sa makatapos ito sa nais nitong kurso. Kumuha rin sila ng kondo para kay Chari. Hanggang ngayon ay naluluha pa rin si Ate Marina at patuloy pa rin na nagpapasalamat sa mag-asawa. Kinuha na rin nilang kasambahay si Ate Marina dahil ibinenta na ni Lily ang beach house sa Batangas. Mabuti na ito't may kasama si Nanay Lota sa bahay. Kailangan talaga nila ng 2 kasambahay, lalo na at nagbabalak si Lucas na sundan na si Aniska. Ate Marina, tama na muna yan, kumain ka na rito. Nanay, ikaw rin po. Tawag nito sa 2 kasambahay nila. Sige po ma'am, maraming salamat po. Ngumiti si Luna. Lucas, lumingon sila nang sabay ng tinawag ng ma'am ni Luna ang lalaki. Oh, mukhang tulog na yung birthday girl. She slightly giggled. Nilingon naman ni Luna ang baby nila ni Lucas at oo nga, tulog na nga ito. Lumapit naman ang dad ni Luna at ipinulupot ang mga braso sa bewang ng asawa. Halatang in love na muli ang mga magulang nito at masaya si Luna dahil sa mga nangyayaring ito. Tuluyang naging nagbago si Helga. Hindi na ito muling nagsusugal simula nang bumalik si Luna at ngayon ay patuloy nang lumalago at umaangat ang company nila na dati kamuntik ng malugmok. Have you seen Luis? Tanong ni Lucas sa asawa at umiling naman ito. Baka umalis na? Ani Luna na may pagtataka habang inililibot ang mga mata sa buong kabahayan. Mukhang umalis na nga, hindi man lang yata kumain yun. Pag-aalala ni Luna. Don't worry, malaking tao naman yun kaya I'm sure hindi papayat agad yun. Sabat ni Lucas, then he chuckled kaya't nakurot ng asawa ang tagiliran nito. Isa-isang nagpaalam ang kanilang mga bisita. Maging ang ma'am ni Luna at daddy ay nauna na ring umuwi. Binuhat ni Lucas ang anak nila, paakyat at ipinasok sa silid ng bata. Pagkatapos, pumasok na ito sa loob ng kanilang silid ni Luna. Naroon na ang asawa niya. Nakatayo ito sa nakabukas na kabinet at mukhang naghahanap ng maisusuot na damit. Lumapit dito si Lucas at niyakap mula sa likuran ng asawa. Hinalikan din ito ang leeg ni Luna. She automatically stopped what her doings. Lagi ka na lang nang gugulat, sweetie. Kasabay ng matamis na ngiti nito. Eh, ikaw kasi dyan eh. Lagi mo kong ginugulat. Isa pa, pansin kong lagi mo na lang akong sinusundan. She innocently said, siyempre gusto ko lagi kitang nakikita. Niyakap niya ito ng mahigpit. Hindi talaga siya magsasawang gawin ito kay Luna araw-araw. Because I love you at nangihina ko kapag di kita nakikita. Hinalikan niya ito sa leeg at heto na naman,
Nakaramdam ulit siya ng init sa buo niyang katawan na lagi namang nangyayari sa tuwing ginagawa niya ito sa asawa. Ano ba honey, maliligo pa ako? Mahina nitong bulong. Ngunit hindi niya tinigilan ng asawa. Patuloy niyang ginagawa ang naumpisahan na. Sabay na tayong maligo mamaya, with a husky voice, kasabay ng unti-unti niyang paghila kay Luna patungo sa kama. Inihiga niya sa kama at tuluyang pumaibabaw rito. Sandali, si Aniska pala, baka mahulog yun sa kama. Wala pa namang kasama yun. No worries, sweetie. Nandun si Ate Marina. Naka-assigned. Ano ka mo? Assign? Ngumisi siyang muli. Oo, para walang istorbo sa atin. You know? At ilang sandali pa, nangyari nga ang dapat mangyari sa kanilang pagitan. Next month na magpaplano si Lucas para sa ingranding kasal na ibibigay niya sa asawa. Luna deserve it after all at ibibigay niya iyon sa asawa. Bubuntisin niya muna ulit bago magplano. Mahirap na baka makawala pa. Walang madali sa buhay. Minsan sobrang hirap na mga pagsubok na binibigay sa atin. Minsan kahit hindi natin gusto ay nangyayari. Ngunit magtiwala ka sa itaas. Hindi niya ibibigay kung hindi mo kaya yon. Hindi niya yan gagawin kung wala siyang magandang plano para sa'yo. Just trust him.